pagkaroon ng katuwang sa buhay ang isa na yata sa pinakatatangin ng bawat isa sa atin. Ang makasamang bumuo ng masaya at malaking pamilya. Pero paano nga ba kung ang taong minamahal mo ay ang siyang mananakit at sisira ng pagkatao mo? Paano kung ang taong inaasahan mong magdadala sa iyo sa dambana ay ibang babae na ang pakakasalan? Paano kung nagbunga ang inyong pagmamahalan? Ipaglalaban mo ba ang lalaking magiging ama ng iyong anak o hahayaan itong lumigaya sa piling ng iba? Paano kung paglipas ng 6 na taon, muli kayo magtagpo ng landas and worst is, magugulat ka na lang at masasabi mong, "Oh my God, my ex-boyfriend is my boss." Halina at samahan niyo akong alamin ang kwento ni Maricar, ang babaeng niyurakan, niloko at pinaasa pero nanatiling matatag at lumaban para sa kanyang anak. Ako si Maricar at ito ang aking kwento. Buntis ka? Halos mapatalon si Maricar sa sobrang gulat matapos bilang mumungad sa kanya si Tita Leti. "Tita, sorry po," utal niyang sabi. Nanginginig din kinuha niya ang kamay ni Tita Leti para makapagpaliwanag. Pero hindi pa man niya iyon nahahawakan, tinapik na niya ang kamay niya. "Sinasabi ko na nga ba, walang magandang dulot sa iyong lalaking yun." Isang malakas na sampal ang nagpa-atras kay Maricar. Sapo-sapo niya ang nasaktang pisngi, kasabay ng pagdalay na masagana niyang luha mula sa kanyang mga mata. "Tingnan mo, sinira niya ang buhay mo. Ang tigas kasi ng ulo mo." Sermon ito habang patuloy ang pagsampal sa kanya. "Tita, tama na po," pagmamakaawa ni Maricar dahil ayaw siyang tigilan ito sa pagsampal. "Mahal po ako ni Brian. Alam ko pong pananagutan niya ako at ang baby namin." Lakas loob niyang sabi. "May tiwala ako sa boyfriend ko at alam kong tatanggapin niya ito." "Mahal? Nagpapatawa ka ba, Maricar? Hindi mo kilala ang ugali ng mga mayayaman. Paano ka nakakasigurong tatanggapin ka ng lalaking yon, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Ang landi mo talagang babae ka." "Aray, tita, tama na po." Muli niyang pagmamakaawa kay Tita Leti matapos siya nitong itulak ng malakas. "Lumayas ka dito, layas!" "Tita, papatunayan ko po sa inyo na mabuting tao si Brian." Tumayo si Maricar para muling kumbinsihin si Tita Leti na matatanggap siya ni Brian. "Sige, patunayan mo. Sisiguraduhin mo na pakakasalan ka ng lalaking yun. Dahil kapag hindi, huwag ka nang umasa na pababalikin pa kita dito. Naiintindihan mo?" Matapos siyang itapon ni Tita sa labas ng gate, kagad naman siyang pumara ng tricycle. "Kailangan kong pundahan si Brian. Kailangan niyang malaman na magkakaanak na kami." "Manong, dito na lang po." Nang makababa si Maricar ng tricycle, kagad siyang kumatok sa apartment ni Brian. Brian Miguel Buhares, ang nag-iisang anak ng mayamang pamilya Buhares. He is an engineering student. Third year college na siya, samantalang si Maricar naman ay graduating sa senior high school. Nagkakilala sila nung grade 11 siya. Si Brian naman ay second year. Almost a year na silang magkasintahan. Sa susunod na buwan na, ang kanilang first anniversary. At sa tingin ni Maricar, magandang balita at regalo para sa kanila itong baby sa sinapupunan niya. "Maricar, what are you doing here?" Kabado at gulat na gulat na ekspresyon ni Brian matapos siya nitong pagbuksan ng pintuan. "Pwedeng pumasok? May importante akong sasabihin sa iyo, Brian." Kinakabahan at tinihingal niyang sabi. Sinubukan niyang ipasok ang sarili niya sa loob. Ngunit buong pwersa siyang hinarang ang katawan niya sa pintuan. "Maricar, wait! Bakit? May problema ba?" Pakiramdam ni Maricar, muli na namang namumuo ang mga luha niya. At anumang oras ay pwede na naman itong tumudo. "Babe, who's there?" Napatingin si Maricar sa pinanggalingan ng boses na iyon ang isang babae. "Sandali! Sino yun? May kasama kang babae dito?" Pilit isinisiksik ni Maricar ang kanyang sarili sa pintuan para tingnan kung sino ang babaeng nagsalita. "Oh, hi!" Natigilan si Maricar matapos bumungad sa kanyang isang magandang babae. Bagong paligo lang siya dahil basa pa ang mahabang buhok niya. Tanging puting tuwalya lamang din ang nakatakip sa katawan niya. "I'm sorry!" Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Maricar sa kanyang mga mata.
So, yeah. Karma ko na ba to dahil sa hindi ko pagsunod kay Tita Letty? Brian, bakit? Nanghihina niyang tanong. We're getting married. Simple at matalim na sagot ng babae na hindi niya alam ang pangalan. Lalong nanghina ang buong katawan ni Maricar nang ipakita nito ang engagement ring sa daliri niya. Nakatingin lang siya kay Brian habang tuloy-tuloy ang pagdalid ng mga luha ni Maricar. Hindi niya mabasa ang emosyong naroon sa mga mata ni Brian. Ngunit isa lamang nasisigurado niya. At iyon ay totoo ang lahat ng sinasabi ng babaeng kasama niya rito sa apartment niya. I hate you! Sinubukan niyang sampalin si Brian. Ngunit nang akmang iaangat na niya ang kamay niya, nanatili lamang itong nakaangat. Hindi niya ito magawang sampalin kahit na ang sakit-sakit itong ginawa niya sa kanya. I'm sorry, Maricar. Umalis ka na. Huling salitang sinabi niya bago niya tuluyang sinara ang pintuan ng apartment niya. Wala na siyang nagawa kundi ang iiyak lahat ng sakit na nararamdaman niya. Baby, promise ni Mami na aalagaan at palalakihin kitang masaya. Hindi ko ipaparamdam sa'yo na may kulang sa'yo. Kahit na wala kang amang makikilala dahil niloko niya ako. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon para sabihin sa kanya ang pagkabuo mo. Pinahid ni Maricar ang mga luhang bumabasa sa pisngi niya. Pagkatapos, taas noon niyang nilisan ang lugar na mula ngayon ay kasusuklaman niya. I hate you, Brian Miguel Buhares. Pinapangako kung pagsisisihan mong niloko mo ko. I hate you! Muling sigaw niya habang nililisan ang lugar. Good day, Miss Maricar Luna Chavez. We would like to inform you that you pass your final interview in our company. We are hoping to see you working with us tomorrow or within this week. Congratulations and good luck! Greetings from Heaven Island Corporation. Kakabukas lang ni Maricar ng email niya at ito ang unang bumungad sa kanya. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya habang binabasa ang email na yun. Parang maiiyak siya na matutuwa na hindi niya alam. Ah! OMG! Natanggap ako! Dahil sa labis sa tuwa niya, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw habang patalon-palunta pa siya sa ibabaw ng kanyang kama. Yay! Finally! Yes! Todo talon pa rin siya habang nakayakap sa kanyang cellphone kung saan niya na-receive ang email na iyon. Finally, after 6 years, makakapagtrabaho na rin ako sa isang kumpanya. Magagamit ko na rin ang kursong tinapos ko. Mama, why are you so noisy in there? Gosh! Isang nakabasangot na mukha ng batang babae ang nagpatigil sa kanyang ginagawang pagsasaya sa ibabaw ng kama. OMG, baby! Come to mama! Bilis! Nagmamadali siyang bumaba ng kama para lapitan ang anak niya. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa kanya, kagad niyang niyakap ito ng mahigpit. Baby, may trabaho na si mama! Yes! Hindi pa rin niya maitago ang siyang nararamdaman niya. May pambahay na tayo ng upa natin banbuan. Mabibilhan ka na rin ni mama ng maraming toys. Tapos kapag day off ni mama, makakapag-shopping na tayo together. For sure ang saya noon. Excited at tuwang-tuwa niyang sabi sa kanya. Mama, you don't have to buy me a lot of toys. I am happy and contented with Barbie. Pinakita niya sa kanya ang lumang Barbie niya. Laruan niya pa ito nung 1 year old pa lang siya, hanggang ngayon na 5 years old na siya. You are enough for me, Mama. I love you. Naiyak si Maricar sa mensahe ng anak niya. Muli niya itong niyakap at ginawaran ng maraming halik sa pisngi niya. You're so sweet, baby. I love you. After ng drama, nagpa siya na siyang mag-asikaso ng breakfast nila dahil may pasok pa si Selena. Selena Christine Chavez was her 5-year-old daughter. She is now in kinder. At masaya si Maricar dahil napalaki niya ito ng maayos. 6 years ago, matapos niyang mabistang panuloko sa kanya ni Brian, ay siya ring dahilan ng tuluyang pagpapalaya sa kanya ni Tita Letty. Sobrang hirap ng sitwasyon niya ng mga panahong yun. Naging palaboy siya sa kalsada. Nasubukan niyang mamalimos para lang may makain siya at hindi maapektuhan ang baby niya. Hanggang sa nahanap siya ni Tita Carmen. Si Tita Carmen ay ang kapatid na babae ng kanyang papa. Sinama siya nito pa uwi sa probinsya nila sa Masbate. Doon niya pinanganak si Selena. Pagkatapos din niyang manganak,
pinag-aral din siya ni Tita Carmen. Sa kabila ng pang-aabandona sa kanya ng mga taong mahal niya, natagpuan din niya ang totoong pagmamahal na hinahangad niya, at yun ay sa piling ng kanyang Tita Carmen. Matandang dalaga si Tita Carmen, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na kupkupin siya kahit na maaga siyang nabuntis. She was only 16 nang maranasan niya ang iba't ibang uri ng hirap at sakit. At a young age, nagmahal siya ng totoo na nauwi lamang sa labis na pagkawasak ng puso niya. Pero hindi niya pinagsisisihan ang panahong yon na nagmahal siya at ibinigay niya ang lahat sa lalaking minahal niya dahil dumating sa buhay niya si Selena. Akala ni Maricar, tuloy-tuloy na yung pagiging tahimik at masaya niyang buhay sa probinsya. Ngunit nagkamali siya. Noong graduating na siya sa college, biglang nagkasakit si Tita Carmen at hindi nagtagal, iniwan na din sila nito. Ang hirap! Kasi pakiramdam ni Maricar, unti-unti na namang nawasak ang puso niya. Doble yung sakit na naramdaman niya sa pagkawala ni Tita Carmen kumpara doon sa pagpapalaya sa kanya ni Tita Letty at panluloko sa kanya ni Brian. Muli na naman siyang nawala ng pamilya. Pakiramdam niya, galit sa kanyang mundo dahil napakamalas niya pagdating sa magulang. Pikit mata niyang inalala kung paano siya mag-aagang nawala ng magulang. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola na hindi rin naman nagtagal at siyang iniwan din. At sa piling ni Tita Letty, namuhay muli sa panahong nasira ng husto ang kanyang buhay sa pagdating ni Brian. Awang-awa siya sa kanyang sarili, lalo na nang pinalaya siya. Kaya sobrang sakit lang dahil kung kailan nasa maayos ng lahat, heto na naman siya, nangangapang muli. Pero hindi niya pinagsisihan ang pagdating ni Selena sa buhay niya. Ang kanyang anak ang siyang pinanghahawakan niya ngayon upang magpatuloy. After she graduated in college, nagdesisyon siyang bumalik sa Maynila. Bukod sa magsisimula na mag-aral sa Selena, kailangan niya na rin makahanap ng trabaho para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nakahanap siya ng mura at maliit lamang na apartment sa Las Piñas kung saan sila nakatira ngayon ni Selena ng anak niya. Natutuwa si Maricar dahil kahit mahirap, napalaki pa rin niyang mabuti at mabait na bata si Selena. Masasabi din niya na si Selena ang greatest achievement at pinakamagandang regalo sa buhay niya. Ito ang unang araw sa school ni Selena. Malapit lang ang school nito sa kanilang bahay, kaya naman naglakad lang sila. Baby, mama's going home na, okay? Behave ikaw and be kind to your classmates. Muli niyang paalala sa kanya nang may hatid na ito sa classroom. Opo, mama, I'll promise. Very good. Sige na, maupo ka na sa upuan mo. Hinalikan na siya ni Maricar sa kanyang pisngi bago siya tumalikod na sa kanya para makalabas ng classroom nila. Pagdating ng hapon, sinundo na din niya si Selena. Nagdaan muna sila sa Jollibee para kumain bago umuwi. Pagdating sa bahay, naabutan nila si Selena, ang tagapag-alaga ng kanyang anak. Matagal na itong kakilala at kaibigan ni Maricar, kaya may tiwala siya dito. Good morning, Mama! Good luck on your first day! Kaagad gumuhit sa labi ni Maricar ang ngiti dahil sa tamis ng bungad sa kanya ni Selena. Good morning too, baby! Binigyan niya ito ng mahigpit na yakap at maraming kisses sa mukha niya. Matapos sila magkulitan, Selena naman ang sunod niyang kinausap para ibilin sa kanya kung anong oras ang pasok at labas ni Selena sa school. Matapos niyang ibilin ang lahat kay Lina, kinuha na niya ang kanyang bag na dadalhin pagpasok. She is wearing a corporate attire na provided ng company na papasukan niya. A collar black skirt na above the knee at kapares itong white long sleeve. Dahil hindi siya sanay sa pagsusuot na maiksi, kaya naisipan niya magsuot ng stockings para hindi gaanong expose ang natural niyang balat. Paglabas niya ng bahay, nakaparada na sa labas ng isang malaking kulay itim na van. Marahil ito na yung libreng sasakyan ng kumpanya para sa mga empleyado nila. Nakakatuwa nga dahil halos lahat libre. Imagine, pati yung transportation sila pa yung mag-provide. Mukhang galante ang may-ari ng Heaven Island Corporation. Mahigit kalahating oras din ang biyahe nila bago sila tuyong nakarating sa kumpanya. Pagkatigil na pagkatigil ng van, nagunahan silang bumaba. Kagaya ng eksena kanina pagsundo sa kanya, parang hindi siya nag-e-exist. Ang seryoso naman ata nila masyado.
Parang nagsesanyasan lang sila, tapos nagtatanguan. Then, okay na, nagkakaintindihan na sila. Good morning mga ate, kuya. Bati ni Maricar sa dalawang lalaki at isang babaeng guard na nakabantay sa entrance ng kumpanya. Good morning. Bakas ang pagtataka sa mukha ng mga binati niya. Bakit po? Usisa ni Maricar. Sa tinagal-tagal na kasi namin nagtatrabaho dito, ngayon lang kami binati ng isa sa mga empleyado ng kumpanya. Hindi makapaniwalang sabi ng babaeng gwardya. Ah, ganun po ba? Hindi bali po, mula ngayon masanay na kayo dahil araw-araw ko na po kayong babatiin. Masaya niyang sabi na ikinatuwa nilang tatlo. Bago ka lang ba rito, iha? Opo, actually first day ko po ngayon. Masaya niyang sabi. Ganun ba? Sige, good luck. Pasok ka na, baka mapagalitan ka pa. This way, Miss Chavez. Si ate na nag-interview sa kanya na nag-apply siya rito. Nginitian niya ito, pero hindi siyang umiti pabalik. Sinamahan siya nito sa isang hiwalay na room. Base sa itsura nito sa labas, ay panglalaki ang office room na ito. Pasok ka, hinihintay ka na ng boss mo. Sabi niya. Tumango si Maricar sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago nagpa siya napihitin ang seradura ng pintuan. Good morning! Isang pamilyar na boses ang nagpanatili sa kanya sa kanyang kinatatayuan sa pintuan ng opisina. Dahil sa tagpong ito, pakiramdam ni Maricar, unti-unti na namang bumalik sa kanyang nakaraan. Saglit niyang pinakiramdaman ang kanyang sarili. Kung kumusta siya, ang puso niya. Nang wala siyang maramdamang kahit ano, taas na o siyang umiti at binati rin siya pabalik. Good morning! Amanda Villamerte Bojares. Talagang pinagdiinan niya ang last name niya. Mukhang gusto niya talagang ipamukha kay Maricar na kasal na sila ng dating kasintahan niya. Well, wala siyang pakialam. Basta kontento na siya ngayon sa kung anong meron siya. Masaya na siya sa buhay niya kasama ang kanyang anak. Miss Amanda na lamang ang itawag mo sa akin. Nginitian siya rito, kaya ngumiti na rin si Maricar sa kanya pabalik. Sa kabilang lamesa ang pansamantalang table mo. Ngumiti ulit siya. Naglakad at nagtungo na si Maricar sa tinuro niyang pwesto niya. Base sa tono ng boses niya, ngayon, totoo ang pinapakita niya. Palangiti at mahinahon ang boses niya. Hindi katulad nung unang nilang pagkikita sa apartment ni Brian. Maricar? Kagad niyang binaling ang atensyon niya sa kanya. Nakatingin lang si Amanda sa kanya nang diretso na tila ba may nais siyang sabihin. Yes po? Tanong niya. Wala. Never mind. Sige, gawin mo na lang pala yung mga nasa table mo. Hindi alam ni Maricar kung pinaplastic lang ba siya o ano. Parang masyadong bait-bait kasi ng pakikitungo niya. Okay po. Kagaya ng inutos niya, isa-isang tiningnan ni Maricar ang mga papers na nasa kanyang table. Hindi pa man niya natatapos lahat yon, muli na naman siyang nagsalita. I just want to ask if nababother ka ba? I mean, ano kasi, hindi maganda yung last encounter natin 6 years ago? Hope you are okay working with me. I mean, from the people in your past? Tumayo ng tuwid si Maricar at buong puso niyang sinagot ang mga sinabi niya. O sabihin na natin ang mga tanong niya. I understand your concern, Miss Amanda, but you have nothing to worry. Hindi ako ang tipo ng tao na dinadala sa trabaho ang personal issues ko sa buhay. I know how to work professionally. Kaya kung inaalala niyo po na baka maapektuhan ng trabaho ko, nagkakamali po kayo. Napayuko siya dahil sa sinabi ni Maricar. Nang makabawi siya, nginitian niyang muli si Maricar. I'm sorry, don't worry, hindi naman talaga akong boss mo. I mean, temporary lang ang trabaho mo sa akin. For now, habang hindi pa nakakauwi ng bansa si Engineer Bojares, ay sa akin ka muna, ikaw muna ang sekretarya ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagpaalam siya na lalabas muna siya. Sandali, hindi siya yung boss ko? Engineer Bojares, don't tell me I'm working with my ex. What the hell? Maricar, I want you to send these papers to Bojares residence. Gusto kong personal mo itong iabot kay Chairman Alfredo Bojares. Hindi niya alam kung anong pwede niyang maging reaksyon sa pinag-uutos sa kanya ni Miss Amanda. Hindi ko naman kasi alam
natungkulin ko na rin palang paghahatid ng mga importanteng dokumento sa mismong bahay ng mga nakatataas. Okay po, magalang niyang sabi bago niya inabot ang mga papeles na nakalagay sa isang puting envelope. Don't worry, personal kang iahatid ni Mang Delphine. Personal driver siya ng pamilya Buhares. Dagdag pa niya na nagpakunot ng noo ni Maricar. Okay po. Yumuko siya sa harapan niya bilang respeto sa kanyang pansamantalang paglisan sa opisina. Paglabas niya ng opisina ni Miss Amanda, kagad siyang naglakad sa hallway para magtungo sa elevator. Pagbukas nito, nasa ground floor na kaagad siya ng building, sa parking lot kung nasaan si Kuya Delphine. Sakay na po, Miss Maricar. Habang nasa biyahe kami ni Kuya Delphine, hindi ko maiwasan ang hindi makaramdam ng kaba. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit niya ito nararamdaman. Ma'am Maricar, narito na po tayo. Napakurap-kurap siya. Sa sobrang dami niyang iniisip, hindi man lang nanamalaya na nakarating na pala sila. Nasa tapat sila ng malaking gate. Tatlong beses ang naging pagbusina ni Kuya Delphine sa labas ng gate bago ito binuksan ng dalawang gwardya. Pasok po tayo sa loob, Miss Maricar, ani Kuya Delphine nang tuluyan na siyang makababa ng van. Nauna si Delphine sa kanyang maglakad na tila ba sanay na sanay na siya rito. Naalala ni Maricar ang sinabi kanina ni Miss Amanda na family driver nga pala ng pamilya Buhares itong si Kuya Delphine. Ngunit nakakapagtaka naman na siya rin ang driver ng libreng transportation ng mga empleyado ng Heaven Corporation. Good afternoon po, Chairman. Nahihiya niyang bate sa lalaking nasa early 60s. Naka-wheelchair siya at wala man lang siyang kasama dito sa sala. Good afternoon, seryoso nitong sabi. Nanginginig ang mga kamay ni Maricar na inabot sa kanya ang white envelope na pinapaabot ni Miss Amanda. Dad, who's there? Kaagad tumalikod si Maricar na mapagtanto niya kung sinong lalaking naglalakad patungo sa direksyon nila. Brian, anak, tara na, kumain na tayo. Nasa sala lamang sila, kaya hindi niya gaano nakita ang babaeng tumawag kay Brian. Dahilan ng hindi nito pagtuloy sa kinaroroonan nila ng dad niya. Nakakasiguro sa Maricar na mom niya ang tumawag sa kanya patungong dining area nila. Pakisabi sa boss mo na si Brian na ang bahalang magdala ng mga papeles na ito sa opisina bukas. Tumango si Maricar dito. Also, tell her that, Han, let's eat na. Enough with that business matter. It's already 12. Natawa si Chairman sa sweet na sigaw ng asawa niya, kaya naman humingi ito sa kanya ng paumanhin. Nako, ayos lang po, kabada niyang sabi. Sige po, aalis na po kami, pagpapaalam niya kay Chairman. Sandali nang iha, dito ka na kuma. Hindi na po, Chairman, nakakahiya naman po, kinakabahan si Maricar, kaya halos tumaas na ang tono ng boses niya. Ganun ba? Sige, at mukha nagmamadali ka, sabi niya. Kaagad siyang tumalikod at tinahak ang daan palabas. Nang makalabas siya ng pintuan, doon niya sinimulang lumanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng hangin kanina. Nakita ko siya. Mabuti na lamang at hindi niya ako nakita. God! Parang sira. Siya yung boss mo, di ba? Magkikita at magkikita rin kayo. Bigla niyang tinampal ang kanyang noo dahil sa isiping yun. Miss Maricar, okay lang kayo? Napakurap-kurap si Maricar. Opo, Kuya Delphine. Tara na po, nauutal niyang sabi. Nang makapasok siya sa loob ng van, nagsimula na namang lumipad ang utak niya. Accept it, Maricar. Kung talagang nakamove on ka na sa manlulokong yun, dapat hindi ka naapektado. Panindigan mong sinabi mo kay Miss Amanda na professional kang magtrabaho. Hindi naman yun ang inaalala ko. Paano kung malaman niyang may anak kami? At kuhanan niya sa akin sa Sarina? Hindi pwede. Ayoko. Hindi ako papayag. E di mag-resign ka na lang sa trabaho mo? Hindi pwede. Paano na yung kinabukasan na Sarina? Baka kapag bigla ako nag-resign, pag hinalaan nila ako. Hindi pwede. Miss Maricar, okay lang po ba talaga kayo? Napatingin siya kay Kuya Delphine. Ramdam niyang nakatingin ito sa kanya gamit ang front mirror ng sasakyan. Opo, ayos lang ako. Pero kanina pa kayo umiiyak. Napahawak si Maricar sa kanyang pisngi. Basang-basa nga iyon.
Nagmamadali niyang kinapa ang shoulder bag na dala niya para kuhanin ang panyo niya. Nang makita niya iyon, kagad niyang pinahid ang mga luhang bumabasa sa kanyang pisngi. Natatakot akong kuhanin nila sa akin ang anak ko. Hindi pwede. Hindi ko kakayanin. Hindi ako papayag. Nang makabalik na sila ni Kuya Delphine sa opisina, agad nagtungo si Maricar sa office room ni Miss Amanda para sabihin sa kanyang pinapasabi sa kanya ni Chairman. Ganun ba? Tumango siya kay Miss Amanda. Hindi niya alam kung namalikmata lang ba si Maricar na makita niyang bahagyang may gumuhit ng ngiti sa labi niya. I didn't thought that he's going back this early. I thought he's still out of the country. Halos pabulong niyang sinabi yun, ngunit malinaw ito sa pandilig ni Maricar. Po? Paglinaw niya sa sinasabi niya. Ibig sabihin, siya na yung boss mo bukas. Mataman siyang pinakatitigan ni Miss Amanda. Marahil hinuhuli niya magiging reaksyon ni Maricar. Pinigilan niya ang kanyang sarili na huwag magpakita ng kahit na anong emosyon. Ayaw niyang isipin ni Amanda na apektado siya, na maaapektuhan pa rin siya. Okay po, tipid niyang sabi na sinabayan pa ng pagtango. Have you eaten your lunch? Bigla niyang pag-iiba sa usapan. Yes po, tugon ni Maricar. Kanina, pagbaba ko ng van, inaya ko ni Kuya Delphine na mag-lunch na raw muna kami. Pasado alas 12 na rin kasi nang dumating kami sa office. Good! Umupo siya ng maayos. Kinuha niya rin ang cellphone niya. Hindi alam ni Maricar kung anong tinignan ni Amanda doon. Would you mind if I ask you some personal questions, Maricar? Natigilan siya. Hindi talaga niya maintindihan si Amanda. Ilang oras pa lang sila nagkakasama dito ay parang ang dami niya nang gustong alamin tungkol sa kanya. Ayaw namang isipin ni Maricar na insecure sa kanyang babae dahil hindi hamak na mas lamang siya sa kanya. She has everything. She's pretty. She's rich. Idagdag pa natin na asawa niya ang anak ng pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Sure. What is it? Kalmado niyang tanong. How are you doing? Nakataas ang kanyang kilay na tanong sa kanya. I'm doing great. I am happy with my life right now. Nakangiti niyang sagot. Is that so? Umayos siya ng upo pagkatapos ay pinatong niya ang dalawang kamay niya sa lamesa. Are you married right now? Nanlaki ang mga mata ni Maricar sa tanong niya. Ginagawa niya ba ito dahil alam niyang may nakaraan kami ng asawa niya? No. Umiling si Maricar. Really? Excuse me. Bigla siyang tumayo at bahagyang lumayo sa kanya nang biglang tumunog ang phone niya. Kinuha naman ni Maricar ang cellphone niya para i-text si Lina kung kamusta na si Selena. Hi Lina, how is Selena? Kumain na ba kayo? Ilang minuto lang hinintay niya at nag-reply din kaagad si Lina. Ayos lang po si Selena ate, tulog po siya ngayon. Opo, kumain na kami. Napangiti si Maricar sa naging reply niya. Ang anak ko lang talaga ang nakakapagpapawi ng stress at pagod ko. Mabuti na lamang at dumating siya sa buhay ko. Pagkatapos ng break time, bumalik na rin siya sa pagsasaayos ng mga papeles na kailangan pirmahan ng CEO ng Paradise Corp. Ayon kay Miss Amanda, si Engineer Bojares ang nakalaang pipirma doon. Dahil first day ni Maricar sa trabaho, kaya yun pa lang ang inaasikaso niya bilang secretary. Sunod niyang kinuha ang kanyang schedule para bukas. But since welcome party lang ang meron bukas, kaya wala gaanong appointment para kay Miss Amanda at Engineer Bojares. Hindi gaanong mahirap at masasabi niyang sakto lang ang unang araw niya sa Heaven Corp. Mabilis din ang paglipas ng oras. Hindi niya namamalaya na 5 PM na pala. 30 minutes na lang at out na siya. Kung tapos ka na, pwede ka nang umuwi. Ani Miss Amanda, na busy sa laptop niya. Nagulat pa si Maricar dahil ang alam niya, 5:30 pa ang schedule ng kanyang out. Basta agahan mo na lang ang pasok bukas. Kailangan nating paghandaan ang pagbabalik opisina ni Brian dahil halos 3 buwan din siyang nawala. Tumango si Maricar sa kanya. Kanina, pagkatapos niyang sagutin ang tawag ay formal niya nang pinakilala kay Maricar ang boss niya na walang iba kundi si Brian Miguel Bojares, ang kanyang ex-boyfriend. She even asked Maricar if it is okay with her dahil empleyado lang siya na naghahangad ng trabaho. Kaya sino ba naman siya para magreklamo, hindi ba?
Kagaya nga ng naunang sinabi niya, I am doing all of this for my daughter. Siya lang ang mahalaga sa akin ngayon, kaya wala akong karapatang magpa-apekto pa sa aking nakaraan. If we were meant to cross again, why not? Besides, I already moved on. Wala na akong galit o kahit ano pa mang matinding emosyon na kinikimkim sa puso ko. Matagal ko nang tininggap ang mga nangyari sa akin, kaya siguro naman panahon na para muli kong harapin ang aking nakaraan. Okay po, Miss Amanda, ingat kayo. Nakangiti niyang sabi bago niya tinahak ang daan palabas. Thank you, ingat ka rin. Nakangiti niyang tugon. Kuya Delphine, salamat po sa paghatid. Ani Maricar kay Kuya Delphine pagbaba niya ng van. Ang totoo, nakakahiya nga dahil siya lang pala yung pinakamalayong hinatid sundo niya ngayon. Huminga muna siya ng malalim bago nakangiting pumasok ng bahay. Kinabukasan, kagaya ng binili ni Mas Amanda, ay nagahan ni Maricar ang pagpasok sa opisina. Hindi na tuloy siya nakapagpaalam kay Selena dahil natutulog pa siya pag alis niya. Pagdating sa opisina, abala na ang lahat. Kaya pala mag-isa lamang siyang sinundo ni Kuya Delphine, yun ay dahil nauna na pala ang iba niyang mga katrabahong pumasok. Dumiretso siya sa opisina ni Miss Amanda para ilagay ang mga gamit na daladala niya. Naabutan niyang nasa loob na ito at talatang problemado sa kung anumang inaasikaso niya. Thanks God you're here! Unang bungad niya pagpasok ni Maricar. Good morning, Miss Amanda! Bati niya sa kanya. Good morning! Gusto ko sanang hingin ang opinyon mo dito. Lumapit si Maricar para tingnan kung ano ang tinutukoy niya. Which party hats do you think will match in the theme? How about this? Hindi alam ni Maricar kung matatawa ba siya o ano. Akala ko naman kung ano yung pinoproblema niya. Design lang pala ng party hats. Ilan po ba yung i-welcome natin? Are they all boys? Sunod-sunod niyang tanong. They are two boys. Aha! Alam ko na. Bumaba ka na lang sa basement. Puntahan mo si Mang Delphine dahil may pupuntahan tayo. Sabi niya nang hindi man lang kinukuha ang opinion niya. I thought she needed my opinion. Tapos bigla-biglang ibang usapan agad. Okay. Ngumiti siya at sinunod ang sinabi niya. Nagulat si Maricar nang tahakin ni Kuya Delphine ang daan patungong mall. Lalong dumoble ang kuriosidad niya nang ipark niya ang sasakyan sa ground floor ng mall. Kuya, bakit tayo narito? Naguguluhan niyang tanong. Magsha-shopping po kayo, hindi ba? Ako? Magsha-shopping? It's working hours. My gosh! Po, hindi po Kuya Delphine. Sabi ni Miss Amanda may pupuntahan na raw po tayo. Wala naman siyang sinabi na mag-shopping ako. Seriously? Hindi ako makapaniwala. I thought Miss Amanda needs me para sa paghanda sa pa-welcome party nila kay Engineer Bojares. Iyon po ang bilin sa akin ni Ma'am Amanda. Mag-shopping raw po kayo nun, susuotin nyo para sa party mamayang hapon. Bumalik na lang raw po tayo sa opisina mamayang alauna. Mahabang paliwanag ni Kuya Delphine. Napailing si Maricar. Nagugulahan siya sa nangyayari. As in talaga? Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi na siya nagulat nang bigyan siya ng pera ni Kuya Delphine. Galing raw yon kay Miss Amanda. Hindi man lang niya natanong kung ano yung theme ng party. Dismayado niyang saad. May problema po ba, Miss Maricar? Tanong ni Kuya Delphine na nakasunod lang sa kanya. Nagmumukha tuloy siyang bodyguard niya. Ano kasi? Napakamot siya sa kanyang ulo. Ano po? Hindi ko alam yung theme ng party, kaya hindi ko alam kung anong klaseng damit ang bibilhin ko. Nahihiyang pag-amin niya. Meron na po kayong susuotin. Pupuntahan na lang natin sa butik ng kaibigan ni Miss Amanda. Sabi ni Kuya Delphine na ikinatanga niya. Muli siyang naguluhan. Bakit pati susuotin ko kailangan siya mag-provide? Sigurado po ba kayong itong susuotin ko? Takang tanong niya sa may-ari ng butik. Sinasabi niya kasing isuot daw ni Maricar ang kulay itim na off-shoulder dress. Yes, si Amanda ang pumili nito para sa iyo. Dagdag niya pa na lalong nagpagulo sa takbo ng isip niya. Isang normal at simpleng pa-welcome party lang naman yon sa CEO ng Paradise Corporation. Pero bakit kailangan ko pang suotin to? Pagkatapos niyang isuot ang kulay itim na off-shoulder dress, kagad siyang lumabas ng fitting room. Sunod siyang inayusan ni Delia. Isang simpleng ayos lang yun. Nilugay na lamang ni Maricar ang mahaba niyang buhok para kahit papaano
hindi ma-expose ang balat niya sa likod at maging sa balikat niya. Wow, Miss Maricar! Ang ganda-ganda niya naman po pala talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit. Ay, sorry po. Excuse me lang. Tumatawag si Ma'am Amanda. Miss Maricar, kailangan na ho nating bumalik sa opisina. Sige po. Matapos niyang magpasalamat at magpaalam kay Delia, kagad rin silang tumulak paalis ni Kuya Delphine. Nang makarating sila sa Heaven Corporation, kagad siyang sumakay ng elevator patungong 6th floor kung saan gaganapin ang party. Samantalang hindi na sumama paakyat si Kuya Delphine, may pinag-uutos pa raw sa kanya si Miss Amanda. Pagbukas ng elevator, sakto na rin ang pagbukas ng sa kabilang elevator. Marami silang lumabas doon, ang iba nakasuot ng black suit habang nakapalibot sa dalawang lalaki. Hindi siya sigurado kung sino ang mga yun at wala rin siyang balak alamin pa dahil sigurado si Maricar na late na siya. Pahagya naman siyang napatigil sa paglalakad nang naunang pumasok ang dalawang lalaki sa papasukan niyang pintuan. Naiwan naman sa labas ang anim na kalalakihang nakasuot ng black suit. Hi! Naiilang nabati niya sa mga ito dahil nakabantay sila sa pintuan. Ngunit hindi siya kinibo ng mga ito, ni hindi siya binigyan ng pansin. Taray naman ni na kuya, snobber! They're here! Boses iyon ng bakla, isa sa mga empleyado ng kumpanya. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan na makita niyang hindi naman nakabihis ang mga ka-office mates niya. Suot pa rin nila ang kanila mga uniform. Kung may nagbago man sa kanila, yun ay ang mga party hats na suot-suot nila. Bigla siyang tinubuan ng hiya. Nakaayos pa naman siya at nakadress. Tapos sila naka-uniform lang. Sakalang siya bumalik sa wisyo nang maramdaman niya sa kanyang balat ang nagkalat na konfeti. Taray, may pa-konfeti pa nga. Welcome back, Mr. CEO / Engineer Buhares. Nagpalakpakan sila, kaya nakipalakpak na rin si Maricar. Dito kayo, sir. Hinila siya ng bakla, kaya naman nagpunta siya sa gitna. Doon lang niya ito namukhaan ang malapitan. Ang laki ng pinagbago niya. He looks mature now, kumpara nung huling kita nila. Wari, napakaseryoso ng kanyang mukha. Tipid ang kanyang pangiti. Sobrang layo niya sa dating Brian. Also, welcome back, Architect Morales. Hindi na nagpahilang lalaki. Ito na mismo ang nagkusa na tumabi kay Brian. Mukhang close na close sila base sa kung paano sila magkulitan ngayon. And last, but definitely not the least, welcome to the Heaven Family, Miss Maricar Luna Chavez. Napako siya sa kanyang kinatatayuan nang isa-isang umalis sa harapan niya ang mga katrabaho niya. Binigyan siya namang ito ng espasyo, samantalang hindi niya inalis ang tingin niya kay Brian. Unti-unting nawala ang mga ngiti niya nang sa wakas ay makita siya nito. Saglit siyang napatulala at nang tumingin siya sa mga mata ni Maricar, kaagad nag-iwas siya ng tingin. Bakla, hari ka rito. Samahan mo yung boss mo, dali. Nagpadala na lamang si Maricar sa paghihira sa kanya ni Allen, ang baklang MC sa party ngayon. Dinig na dinig pa ni Maricar ang malakas na pagkalabog ng kanyang puso. Pakiramdam niya, nagsusumigaw ito para makawala sa kinalalagyan nito ngayon. Malalim muna siyang nagbuntong hininga bago siya nagpakawala ng matamis na ngiti sa lahat, especially to Brian, her ex-boyfriend. Kinalma niya ang kanyang sarili, lalo na't napapagandaan siya ng dalawa, isang engineer at isang architect. Cheers for them! Isang malakas ulit na pasabog ng konfeti ang ginawa nila bago tuloy ang sinimula ng party. Kaagad ding nagbigay ng drinks ang mga waiters sa kanila. Matapos ang pag-welcome sa kanila, kaagad lumayo si Maricar sa dalawa. Si Miss Amanda? Tanong niya kay Allen. Nagka-emergency eh, sagot niya. Ganun ba? Sige, salamat. Wala pa siyang masyadong kilala sa mga katrabaho niya, kaya naman pakiramdam ni Maricar, out of place siya. Ang ginawa niya, nagtungo na lamang siya sa isang sulok at doon niya paunti-unting ininom ang red wine sa kanyang baso. Hi Miss Maricar, Architect Dominic Morales, you can call me Dom. Nagulat si Maricar sa ginawa nitong paglapit at pagkausap sa kanya. Hello. Tipid niyang bati sa kanya. So, bago ka lang pala rito? Tumango siya. Nice to meet you. Ang ganda-ganda mo.
Medyo na ilang si Maricar sa papuri niya, kaya tinuanan na lamang niya ang binata. Sorry, kagad niyang binawi. Hey, Morales, would you mind if I will talk to my secretary privately? Tumaas ang kaliwang kilay ni Maricar sa biglang pagsulpot ni Brian sa gitna ng usapan nila ni Architect Morales. Sure, sure, Engineer Bahares. Nang makaalis si Architect Morales, nagulat na lamang si Maricar sa biglang paghihila sa kanya ni Brian patungo sa isang silid. Dahil sa pagkabigla, kaya hindi siya nakapag-react sa ginawa niya. Oh, why did you brought me here, sir? Kalmado niyang tanong sa kanya matapos siya nitong dalhin sa office room niya. Nalaman niyang opisina ni Brian ang silid na ito dahil sa pangalang nakapatong sa table. Hindi niya maituloy ang gusto niyang sabihin. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Maricar. His stare was cold yet lonely, and it seems that he is in too much pain while staring at her straightly. Dahil sa lapit ng mga katawan nila, kaya malaya niya itong naaamoy. Walang nagbago sa pabangong ginagamit niya. He still smells the same. Amoy na amoy pa rin niya ang alak sa bawat paghinga niya. He is drunk. Sinadya niya bang malasing? God! Dahan-dahan niyang nilawagan ang mahigpit na pagkakahawak niya sa braso ni Maricar. Bahagya rin siyang lumayo sa babae. Nauna rin siyang nag-iwas ng tingin. Why is he like that? Bakit parang nasasaktan siyang nakikita ko? Galit ba siya sa akin? Then why did he hire me as his secretary? Kung tutuusin, ako tong dapat magalit sa kanya. Ako tong dapat apektado ngayon nagkita ka na kaming muli. Pero bakit tila baliktad? Bakit parang siya pa itong apektado ngayon? Sandaling namayani sa kanilang katahimikan. Walang gustong magsalita. Nanatiling nakatayo si Maricar habang naghihintay ng sasabihin niya. I'm sorry. Humakbang siya ng tatlong beses palayo kay Maricar. Hindi alam ng dalaga kung para saan ang sorry niya. Sorry for acting weird. Dugtong niya, kaya naliwanagan siya. It's okay, sir. Nakangiti niyang tugon. Maya-maya, bigla siyang humarap kay Maricar. Nagulat siya na makitang iba na ang emosyong nasa mga mata niya. Kung kanina ay cold at nasasaktan ang uri ng tingin niya, ngayon ay tila nagagalit siya. Ano bang ginawa ko? Why are you like that? Pagalit niyang tanong kay Maricar. Wala pa rin siyang pinagbago. Napatakali pa rin niyang baguhin ang emosyon niya. Hindi niya pa rin ito kayang kontrolin. Kung may nagbago man sa kanya, yun ay ang kilos niya at physical appearance niya. He looks manly and responsible now, unlike before. Ano pong ibig niyong... Stop it, Maricar! Napaatras si Maricar nang bigla siya nitong sinigawan. Saglit lang nawala sa kanyang atensyon ni Maricar at nakalapit na kagad ito sa kanya. He looks frustrated. Parang gusto siyang saktan na hindi niya alam, hindi niya maintindihan. Pero kilala niya si Brian. Hindi siyang tipo ng lalaki na mananakit ng babae. Pero noon yun, hindi lang niya alam ngayon. Ngunit ganun pa man, wala siyang maramdamang pagkatakot sa kanya ngayon. Why are you like that? Muli niyang inulit ang naunang tanong niya. Kung kanina ay galit ang pagkakatanong niya, ngayon ay punong-puno ito ng sakit. Naguguluhan tuloy si Maricar kung bakit ganito siya, kung bakit umaakto siyang nasasaktan sa pakikitungo niya sa kanya. What do you mean, sir? Muli niyang tanong. Ito, bakit parang wala lang ako sa'yo? Bakit ganito ang pakikitungo mo? Bahagyang natawa si Maricar sa sinabi niya. Bakit? Ano po bang gusto niyong gawing pakikitungo ko? Kunot noon niyang tanong sa kanya. Ay! Napasingap si Maricar nang bigla niyang isinandal ang ulo niya sa balikat ni Maricar. Naramdaman din niya ang unti-unting pagyakap nito sa kanya. Hindi siya nakagalaw sa ginawa niya. Nanatili siyang tuwid na nakatayo at inayaan lamang siya sa kung ano ang ginagawa niya. I miss you so much! Tila naging sandata ang mga salitang iyon laban kay Maricar. Ang sakit-sakit nung pakinggan. Doon lamang din siya bumalik sa ulirat. Ginamit ni Maricar ang buong lakas niya para itulak siya ng malakas. Nagtagumpay siya sa ginawa niyang pagtulak sa kanya. Ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Maricar nang tumama ang likod niya sa lamesa na naging dahilan ng pagbagsak ng katawan niya sa simento. Nataranta siya. Hindi niya alam kung anong uunahin.
kung ang pagtakbo sa labas para takasan siya o ang paglapit sa kanya para tulungan siya makatayo. Sa huli, mas pinili niyang lapitan siya at tulungan makatayo. Dala ng kalasingan kaya hindi niya na rin kayang tumayo. Sorry po, sir. Nahihiyang sabi niya. Sir? Tumawa siya. Yung tawang alam mong pilit na may itinatagong sakit. Bakit ganito siya? Nasaan na ba kasi yung asawa niya? Si Miss Amanda. Drop that, Sir Maricar. Call me Brian. Tawagin mo ko sa kung paano mo ako tinatawag noon. Nakikiusap niyang sabi. Why are you so unfair? Bakit napaka-unfair ng mundo mo sa akin? Am I bad? Masama ba akong tao, Maricar? He is now shouting. Natatarantal na rin tuloy siya. Ano ba ang pinagsasasabi niya? Ano bang ibig niyang sabihin? Sir, you're drunk. Ang mas mabuti pa siguro tawagin ko na lang si Miss Amanda para makauwi na kayo at makapagpahinga ka. Natataranta niyang sabi. Nang akmang tatayo na siya, bigla siya nitong pinigilan sa pamamagitan ng paghatak niya sa kanyang braso. Please, come back! Kasabay ng sinabi niya ay ang biglang pagbukas ng pintuan sa opisina niya. Magkasunod na pumasok si Miss Amanda at Architect Morales. Alalang-alala mukha ni Miss Amanda habang palipat-lipat ang tingin niya sa kanilang dalawa ni Brian. Samantalang kaagad namang lumapit si Architect Morales kay Brian para tulungan ito. Inalalayan niya itong makatayo. Pagkatapos, tuluyan na nilabas sa opisina niya. Naiwan sila ni Miss Amanda sa loob. Kaagad siya nitong nilapitan. I'm sorry for what you have done. Kung ano man ang mga sinabi niya, sana hindi ka nito maapektuhan. Isipin mo na lang na nasabi niya lang ang mga yun dahil sa kalasingan. Dahil lasing lang siya. Matapos niyang sabihin kay Maricar yun, iniwan na rin siya nito sa silid ng opisina ni Brian. Napailing na lang si Maricar. Ikalawang araw pa lang niya sa kanyang trabaho, pero ang dami nang nangyari. After the party, nagpa siya siyang bumabana ng basement dahil alam niyang doon naghihintay si Kuya Delphine. Maricar! Para siyang naistatwa sa kanyang kinatatayuan paglabas na pagkalabas niya ng elevator. Sir Brian? Mahina niyang sabi. Nangungusap ang kanyang mga mata, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig niya. Nakatingin lang siya sa kanya. Akala ko po, nakauwi na kayo. Dagdag niya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Napaatras ng bahagya si Maricar matapos siya nitong lapitan. Mabuti na lang at walang gaanong tao rito sa basement. Dahil mahirap na, baka may makakita sa kanila ng ganitong ayos. Take care! Bulong niya matapos niyang ilagay sa balikat niya ang jacket niya. Doon lang niya napagtanto kung bakit ang lapit ito sa kanya. Gusto niya palang takpan ang balikat niya. Ayoko na ulit makitang nagsusuot ka ng ganito. Don't expose your skin too much! Malamig at maotoridad niyang sabi bago siya iniwang nakatulala. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit kung umasta siya parang walang nangyari 6 years ago? Damn him! Mama! Kaagad gumuhit ang ngiti ni Maricar sa kanyang labi nang salubungin siya ng anak niya. Wow! You look stunning with your dress, Mama! Puri niya sa suot niya. Waring isang profesional na siya habang sinusuri ito. Natawa na lamang si Maricar sa ginawa niya. Thank you, baby. I kissed her on her cheeks. Pinisil ko rin iyon. Mama, teacher wants us to bring family picture. Dapat daw magkakasama yung baby, mommy at daddy. Nagkatinginan sila ni Lina sa sinabi ni Selena. Para siyang natuyuan ng tubig sa kanyang lalamunan dahil hindi siya nakapagsalita. Baby Selena! Tawag ni Lina sa atensyon ng anak niya. Yes po, ate. Si ate Lina na lang ang mag-aasikaso ng pinapagwasay ni teacher. Kasi tingnan mo oh, pagod si mama. Mukhang nakuha ni Lina ang dahilan kung bakit siya natahimik. Kaya siya ang gumawa ng paraan para mailayo sa Selena sa pagtatanong tungkol sa ama niya. Alam ni Maricar na darating sila sa puntong to na magtatanong si Selena kung sino ang tatay niya. Subalit hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon namin. Ang tungkol sa ama niya. Oo nga po no. Sige po mama, mag-rest na po muna kayo. I love you. Kaagad siyang niyakap ng mahigpit ng anak niya. Habang nagbibihis, hindi niya maiwasan ang hindi isipin ang mga nangyari kanina.
Bakit ganun umasta si Brian? Ang dami niyang tanong, ngunit hindi niya alam ang sagot o kung may sagot nga ba. Kinabukasan, maaga siyang dumating ng opisina. This is my third day as an employee of Heaven Corporation. Dumiretso siya sa kanyang upuan. Sa harap ng table ni Engineer Buhares, I checked my wristwatch. It is already 8 AM. I wonder kung papasok pa ba yung boss ko. Kanina pagdating, kinuha niya kaagad ang schedule ng appointments niya. Hindi naman masyadong busy ang schedule niya. May meeting sila ng board members mamayang alas 10. Yun lang naman. Nang bumukas ang pintuan, kaagad siyang napatayo. Pumasok doon si Brian. Iba ang aura niya ngayon. Marahil tama nga sinabi kahapon ni Miss Amanda. Nadala lamang ng kalasingan niya ang mga pinagsasabi niya kahapon. Wear this. Nilapag niya sa ibabaw ng table ni Maricar ang isang malaking paper bag. Ano po ito? Takang tanong niya. Your new uniform. Tumalikod na siya sa kanya at tumiretso na siya sa table niya. Pagkatapos ay naupo sa kanyang swivel chair. Po, bago lang tong uniform ko. I am the boss here, Maricar. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. No more questions and buts. What the? Kailan pa siya natutong magsungit? Dahil wala naman siyang karapatang magreklamo, sinunod na lamang niya ito. Nagtungo siya ng comfort room para magpalit. Nang buksan niya ang paper bag, nagulat siya sa laman noon. Tatlong pares iyon ng slacks at long sleeve. Really, Sir Brian? Bakit ang layo naman ata nito sa uniform ng company niyo? From skirt to slacks? Wow! Just wow! Napailing na lang si Maricar sa kung anong pakulo nitong boss niya. Kagaya ng sinabi niya kanina, he is the boss, kaya no choice kundi sundin siya. After niyang magpalit, kaagad din siyang lumabas ng CR. Paglabas, naabutan niyang wala limang iniisip ni Brian. He is busy doing his blueprint. Ayon sa iba niyang ka-office mates, kaya raw narito si Engineer Buhares at Architect Morales ay dahil sa renovation na gagawin sa main branch ng Heaven Island, which is located in El Nido, Palawan. At yun din ang pag-uusapan nila para sa gagawing meeting ng mga board members together with Chairman Alfredo mamayang alas 10 ng umaga. Kaagad umayos na upo si Brian na makita niyang lumabas si Maricar ng comfort room. Sandali niya ring itinabi ang ginagawa niya. Simula ngayon, yan ang magiging napermi mo dito. Sabi niya, natila ba nasisihan siyang makita siya na yon ang kanyang suot? Hindi ako nagreklamo. Hindi rin ako nagtanong. Sumang-ayon na lamang ako sa sinabi niya. Okay, sir. Tipid niyang sagot. Just call me Brian. Malamig niyang sabi bago muling pinagpatuloy ang ginagawa niyang blueprint. Empleyado niyo ako. Gusto ko kayong igalang. Sabi niya na ikinatigil ng lalaki. Do you hate me? Tumaas ang isang kilay ni Maricar sa tanong niya. Why would I hate you, sir? Naguguluhan niyang tanong. Siguro dahil sa nangyari sa atin 6 years ago? Bahagya niyang pinaikot ng kanyang mga mata dahil sa inis. Parehong-pareho lang siya ng asawa niya. During my first day, Miss Amanda always bring the topic way back to the past. Which is, kailangan ba talagang balikan yung nakaraan? Besides, trabaho to. Oo, may isyo nga kami sa nakaraan, pero hindi yun tamang lugar para muling halongkatin yun. Seriously? Ako lang tong naaagrabyado nila. Pero bakit tila sila pa yung apektado sa nangyari? They are so complicated. My God. I smiled like I already moved on and forget what had happened 6 years ago. Ayaw niyang ipakita na apektado pa rin siya. Fine. Hindi na niya inaituloy ang pagtawag sa kanya ng sir. Dahil yun naman ang kanyang gusto. I will drop the word sir, pero sa isang kondisyon. Hindi niya pa man naririnig ang kondisyon niya, tumango na kaagad siya. Basta tayong dalawa lang. I mean, kapag walang ibang tao. Sige, Brian ang itatawag ko sa'yo. Sumang-ayon naman siya. Sasagutin ko lang yung sinabi mo. Ani Maricar habang nakatingin sa kanya ng diretso. Hindi ako galit sa'yo. Hindi rin kita kinasusuklaman. Kung ano man ang nangyari sa atin 6 years ago, nangyari na yun. Ibig sabihin, tapos na yun. Wala na, limot na. Habang sinasabi ni Maricar ang mga katagang yun, sa harapan ni Brian, tila nagwawala ang puso niya. Hindi ito sang-ayon sa mga lumalabas sa kanyang bibig.
Nanatili ang tingin ni Maricar sa mga mata niya at habang nakatitig siya sa kanya, sari-saring emosyon na nakikita niya rito. Naguguluhan siya sa mga emosyon ang pinapakita niya. Sakit, galit, lungkot, pangamba at puot. Kung para saan ang mga emosyon yon, wala siyang ideya. Hindi niya alam. I already forgive you, kaya wala kang dapat ipag-alala. At saka pakiusap, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ang tungkol sa ating nakaraan, Brian. Isa pa, gusto kong itrato mo ako kagaya ng pagtrato mo sa iba pang mga empleyado ng kumpanya niyo. Ayokong maging unfair. Ayoko ng special treatment. Tila hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Maricar. Nanatili siyang walang hibo. Siguro naliwanagan na siya. Ayoko kasing isipin niya na baka apektado pa rin ako. Ayokong ipakita ang totoong nararamdaman ko. Hindi na ako yung dating Maricar. This is the new Maricar version 2.0. Peace be with you, baby. Linggo ngayon at kakatapos lang ng misa. Kasalukuyan kaming naglalakad na ngayon palabas ng simbahan. Kasama namin ang anak ko, Selena. Peace be with you, Mama. I love you. Hindi ko na naman mapigilan ang sarili kong kiligin sa sweetness ni Selena. Binuhat ko siya para madali kaming makalabas ng simbahan. Sa unahan pa kasi kami umuupo para marinig namin ng malinaw si Father. Paglabas namin ng simbahan, kagad akong pumara ng tricycle para magpahatid sa Carnival Park. Anong gusto mong kainin, baby? I ask her. Kahit ano po, Mama, kayo na po ang bahala. Masiglang sagot niya. Nakakapit lang siya sa gilid ko habang abala ako sa pagbili ng pagkain namin mamaya. Si Lina naman ay naiwan namin sa park kung saan kami pupwesto para sa gagawin naming mini picnic. Naisip ko kasing ipasyal muna sila ng Ate Lina niya dahil tatlong buwan akong mawawala para sa renovation na gagawin ng Heaven Island Resort sa Palawan. 2 days ago, Brian told me na kasama ko sa proyektong iyon bilang kanyang sekretarya. Noong una hindi ako pumayag dahil inaalala ko ang anak ko. Hindi ko naman ata kakayanin yung mahiwalay sa kanya ng 3 buwan. Pero dahil wala akong choice at bilang empleyado, tungkulin ko magtrabaho ng maayos para sa kumpanyang pinapasukan ko. Nag-usap na lang kami ni Lina na araw-araw ko silang tatawagan para kamustahin sa Selena. I even explained to my daughter that I really need to go there, in Palawan, dahil kailangan ako ng boss ko. Labis rin ang pasasalamat ko dahil kahit papaano naiintindihan ako ng anak ko. I also promised to Brian na ito ang una at huling sama ko sa malalayong lugar para sa trabaho ko. Dahil kapag nasundan pa ito, baka mapilitan na lamang ako mag-resign. Mama, cotton candy please! Nangungusap at nagniningning ang mata ng anak ko habang nakatingin sa manong na nagbebenta ng cotton candy. Okay, baby. Nilapag ko muna mga pinamili kong foods and drinks para bilhan siya ng cotton candy na paborito niya. Kuya, pabili nga po. Tinawag ko si manong na kaagad namang lumapit sa amin. Ilang piraso po, ma'am? Ano-ano pong kulay? Pagtatanong niya. Baby, ilan ang gusto mo? Tsaka pili ka ng colors. Nakangiting sabi ko kay Selena. Pwede po bang 3 pieces, Mama? Para po, I love you galing sa inyo. Aww, okay baby. Kuya, 3 nga po. Anong kulay, baby? Saglit siyang nag-isip at nang may maisip siya ay kagad gumuhit ang ngiti sa labi niya. Aha! Mama, I want color blue, pink and red. Tuwang-tuwa niyang sabi. Color blue for daddy, pink for mommy and red is for me. Mama, aren't you gonna ask me why my color is red? Napatitig ako sa anak ko. Tuwang-tuwa siya habang pinapalipat-lipat niya ang tingin sa 3 magkakaibang kulay na cotton candy hawak niya. She is mentioning again about daddy thingy na nakakapagtameme sa akin. Bakit red? Wala sa sariling tanong ko. Kasi po, sabi ni Teacher Mary, yung red daw is ang nabuong love sa pagitan ng mommy at daddy. Because of love, that is why I'm here. Kaya mula po ngayon, red na ang favorite color ko, Mama. Sayang nga lang po, kasi wala si Dada. Mama, where is Dada? Nasa work po ba siya? Nasa abroad? I froze for a moment. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga tanong ni Selena. Tila maiiyak ako nahihimatayin sa sobrang pagkagulat. Hindi ko ito inaasahan, lalo na ngayon.
Mama, may problema po ba? It's okay po kahit wag niyo nang sagutin yung questions ko, Mama. Sorry din po. Nakasimangot niyang sabi. Doon lang ako nakabawi. Lumuhod ako sa harapan niya para mapantayan ko siya. I'm sorry baby ha. Kailangan pa kasi ni Mama na mahabang time para masagot yung mga tanong mo. Why po? Basta baby. Tumango na lamang siya. Bigla tuloy akong nakonsensya. Ayoko naman kasing sakta ng anak ko, lalo na't bata pa siya. Hindi niya pa maiintindihan ang sitwasyon. Ayoko rin siyang biglain. Kaya kailangan ko ng mahabang oras para pag-isipang mabuti kung paano ko sa kanya ipapaliwanag ang lahat. Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik na sila kung saan si Rina. Mamimiss ko yung lahat-lahat sa kanya. Kung ako lang masusunod, hinding-hindi ako aalis. Pero para din to sa kanya. Para din ito sa kinabukasan ng anak ko, kaya nagsisikap ako. Ginagawa ko to hindi para maramdaman niya na may kulang sa kanya. Na ako lang ay sapat na para sa kanya. Para hindi niya maramdaman ang kulang. Yung hindi niya pagkakaroon ng ama. Hindi ko naman gustong ipagkait kay Selena ang pagkakaroon ng ama. Pero kasi mas mabuti na itong ganito. Yung kaming dalawa lang, walang problema. Natitiyak ko kasing magkakagulo lang ang lahat kapag nalaman pa ni Brian na may anak kami. May asawa na siya at ayokong makasira ng pamilya. Pagkatapos ng ilang oras, nagpa siya na kaming umuwi ng bahay. Sobrang pagod na din ni Selena sa paglalaro. Maingat ko siyang binuhat at sumakay na ng sasakyan para umuwi. Alas 4:30 pa lang ng umaga, subalit nakapaligo na ako at nakapagbihis na rin. 4:30 kasi ako susunduin ni Kuya Delphine dito sa bahay dahil eksakto alas 5 ang flight namin patungong El Nido, Palawan. Mahimbing pang natutulog sa Selena sa kwarto namin, katabi ng Ate Lina niya. Bago kasi ako bumangon kaninang alas 3 sa madaling araw, pinatabi ko na Selena kay Selena. Kagabi ko lang inayos ang mga gamit na dadalhin ko sa trabaho. Lumapit ako sa natutulog kong anak. Dahan-dahan ko siyang hinalikan sa noo at sa pisngi niya. Ayoko nang gisingin pa siya dahil baka biglang magbagong isip ko at hindi ako tumuloy sa pag-alis. Ngunit kapag ginawa ko naman yun, mawawalan ako ng trabaho. Panigurado yun. Mabilis na lumipas ang oras. Nalaman ko na lamang na nasa labas na ng bahay si Kuya Delphine dahil sa busina ng sasakyan nito. Muli kong pinunasan ang mga luha ko habang dahan-dahan kong nililisan ang kwarto kung saan natutulog si Selena. After 30 minutes, nakarating din kami sa airport. Doon naghihintay sila Brian, Miss Amanda at Architect Morales. Good morning po sa inyo. Bati ko sa kanilang tatlo. Good morning, Maricar. Bati sa akin pabalik ni Miss Amanda. Good morning, beautiful. Si Architect Morales na may pagkindat pa. Napangiwi ako sa ginawa niyang yun, ngunit hindi ko na lamang sa kanya ipinakita. Ayoko sa mga lalaking masyadong showy. Naiinis ako sa kanila. Ayoko rin yung tinatawag ako sa kung ano-anong nickname. Mas prefer ko yung tawagin nila ako sa pangalan ko. Dahil sa ginawang yon ni Architect Morales, nakita ko rin ang biglang pagbabago ng mood ni Miss Amanda. Hindi ako binati pabalik ni Brian. He stared at me like there is wrong about me. Ang lamig din ang titig niya. Hindi ko alam kung bakit ganito na naman ang aura niya. Sa tatlong araw na nakatrabaho ko siya, bawat araw ay iba't ibang pakikitungo ang ginagawa niya. And to be honest, hindi ko siya maintindihan. Hindi naman sa apektado ako sa ginagawa niya dahil wala lang naman sa akin yun. Ang akin lang ay ang hirap niya kasing basahin. He has changed a lot. Kung aalisin ko yung kasalanan sa akin ni Brian, I mean, kung sandali kong kakalimutan ang kasalanan niyang panloloko sa akin, sa totoo lang mas gusto ko yung dating siya. Yung Brian na mapagmahal, maalalahanin, sweet at maalaga. Mas gusto ko yung dating siya kumpara sa ngayon. Ngayon kasi, ang gulo-gulo niya. I mean, yeah, he looks matured now and responsible, lalong-lalo na pagdating sa trabaho. Ang nakakasira lang sa kanya ay ang magulo niyang pagkatao. Basta, ang hirap ipaliwanag. I'm sorry about him. Kulang lang sa tulog yun. Nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Miss Amanda at kumapit siya sa braso ko. Alam niyo yung pakikitungo na parang close na close kayong dalawa? Idagdag pa natin yung matamis niyang ngiti. Miss, oops, just call me Amanda.
wala tayo sa trabaho, okay? Nakangiti niyang sabi. Tumango na lang ako. Good! Isipin mo na magkakaibigan lang tayo rito, okay ba? Like, bonding lang nating apat to. Parang bata niyang sinabi habang patalan-talan pang naglalakad pasunod kay Brian na nauuna sa amin. I was amazed with her. Hindi ko akalain na may ganito siyang side. Napahinto ako nang dire-diretsong naglakad si Brian sa red carpet na nakalatag sa daraanan namin. Dito ka sa tabi ko, Maricar. Si Architect Morales yun. Sabay kaming napalingon ni Brian sa kanya. Malamig pa rin ang mga titig ni Brian. Nang dumako ang tingin ko sa kanya, ay mabilis itong nag-iwas ng tingin. Okay. Nakangiti kong tugon kay Architect Morales. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa pwesto niya. Hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras para tingnan si Brian na sigurado akong katabi niya sa upuan si Miss Amanda, ang asawa niya. Nang makapwesto na kami ng maayos, kaagad na rin pinalipad ng piloto ang chopper. We're here! Kaagad akong napalingon kay Miss Amanda na sobrang excited na dahil nakarating na kami. Nauna na siyang tumayo para bumaba pagkalapag na pagkalapag ng chopper. Come on, Maricar! Dali-dali niya akong nilapitan na tila ba magkaibigan lang kami. Since it's our first day, wala munang trabaho, okay? Mag-enjoy na lang muna tayo. Aniya, natuwang-tuwa habang sinasabi yun. Psst! Si Brian, na nauna nang bumaba. Niligpasan niya lang kami ni Miss Amanda. Sungit-sungit? Hayaan mo na, may dalaw yata. Kumindat si Architect Morales nang sabihin iyon kay Miss Amanda. Pasensya ka na talaga sa ugali ng boss mo, ha? Don't worry, kapag inaway ka nun akong bahala sa'yo. Bugbog sa akin yun. Tumatawa nitong sabi bago ako tuloy ang hinila pababa ng chopper. Nakitawa na lamang din ako. I was fascinated with the surroundings that welcomed me. Lalo na nang dumampi sa balat ko ang sariwa at malamig na simoy ng hangin. It feels good and calm. Sandaling napawi na magandang tanawin ang iba't ibang isipin na nilalaman ang isip ko. It feels like I was problem free. Puting buhangin, asol na tubig at nagbeberdehang mga puno sa kagubatan ang unang-unang napansin ko sa lugar na ito. Tila isang paraiso. Tatayo ka na lang ba dyan? Napalingon ako sa pinanggalingan ng baritonong boses na iyon. It's Brian. Nakapamulsa siya at seryosong nakatingin sa akin. Pinalibot ko ang paningin ko para hanapin kung nasaan na ba sila Architect Morales at Miss Amanda. Nahagip sila ng paningin ko malayo sa kinatatayuan ko. Sorry. Tipid kong sinabi bago nagsimulang humakbang palayo sa kanya. This is Heaven Hotel. And we are staying there for months. Si Miss Amanda habang nililibot niya ako. Tita Helen managed this before, nung hindi pa nagkakasakit si Chairman. Kaya nung nagkasakit si Chairman at hindi namagawang makalakad, nagdesisyon siyang ipasa sa akin ang pamamahala rito. Kwento niya. At first, I was like, seriously? I am managing this whole island? God, I'm a model, not a businesswoman. Natatawa niyang sabi habang pinapaikot ang kanyang mga mata. You're a model? Hindi ko makapaniwalang tanong. Hindi naman sa pinagdududahan ko siya. Of course, she is beautiful. She is more than just a model. Yeah, but that was just before, during my teenage. Nung tumuntong kasi ako ng 20, doon ako nagsimulang i-train ni Tita Helen sa pagmamanage ng business. Ito yung magiging kwarto natin. May tinapat siyang card sa pintuan at kaagad na bumukas iyon. I used to stay here. Ngumiti siya at inabot sa akin ang isang card. This is your key card. By the way, ayos lang ba sa'yo na magkasama tayo sa iisang room? Dalawa naman yung bed if you're not comfortable with... Oo naman, ayos lang sa akin. Kaagad kong putol sa iba pang sasabihin niya. Iniisip niya siguro na ayoko siyang kasama sa iisang kwarto. She is nice naman, so bakit hindi, di ba? Thank you. Pagpasok namin sa kwarto ng hotel dito sa 12th floor, kaagad siyang umupo sa kama. Gosh, I am so tired and sleepy. Pabagsak siyang humiga doon habang humihikab. Pinagmasdan ko lamang siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos ay huminga siya ng malalim.
Napangiti ako sa ginawa niya. Ang saya niya rin kasama sa totoo lang. Maricar? Bigla siyang bumangon at ngingiting-ngiting tinawag ako. Yes? You know what? I really like you. I want you to be my close friend. I mean, alam mo yun? Gustong-gusto kita maging kaibigan. Yung kaibigan na pwedeng pagsabihan ng secrets. Yung makakausap kapag may mga happening sa life ko o life mo. Yung mapagkakatiwalaan at yung makakasama sa pag-umol. Alam mo yung mga ganun? Alam mo kasi, wala akong friends eh. I mean, yung close friend. Hindi naman sa masama kong kaibigan ha. Kasi since I was young, nakafocus na ako sa pag-work. In short, I was very busy. Kaya na nakita kita, even 6 years ago, gusto na kita. Mahaba niyang sabi na ikinatang ako. Seryoso ba siya? Base sa pananalita niya, mukhang seryoso naman siya. Pero bakit ako? Bakit ako? Naitanong ko sa kanya. Why not? I know it and I feel it. You're a good person, Maricar. Hindi ko alam kung anong sasabihin ang mararamdaman ko. Pagtatapat ko. It's okay, but I'm serious about what I said, Maricar. Sana bigyan mo ako ng chance para maging kaibigan mo. I know na ang sama ko sa nakaraan natin. Ikaw ba naman yung maagaw ng boyfriend na may boyfriend, di ba? I'm sorry. Nagulat ako nang sunod-sunod na pumatak ang luha niya. I did not mean to hurt you 6 years ago. I'm sorry, Maricar. I'm really sorry. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Inalo ko ang likod niya para tumahan na siya sa pag-iyak niya. It's okay, matagal ko nang limot yun. Ani ko. Bigla siyang kumalas sa pagkakayakap ko sa kanya at seryoso siyang tumingin sa mga mata ko. I am really forgiven? Pagkukumpirma niya. Tumango ako. Thank you. Thank you, Maricar. Sabi ko na nga ba, ang bait-bait mo talaga. Muli siyang yumakap sa akin. Napangiti na lamang ako. Ang kulit niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Amanda, inayos ko na rin ang mga gamit ko. Napagkasunduan din namin na sa king size bed na lang kami matutulog mamayang gabi. Ngayon, naglalakad kami patungong seaside kung saan kami hinihintay ni na Brian at Architect Morales para mag-launch. Isang malaking lamesa nakapwesto sa tabing dagat at punong-puno ito ng iba't ibang pagkain. Kaagad ako natakam na makita ko naglalakihang crabs and shrimp. Halos seafoods lahat ng pagkain na kahanda. Bigla ko naalala si Selena. She is allergic with seafoods kaya kahit gustong gusto ko ang seafoods, hindi ko rin ito ma-enjoy dahil bawal sa anak ko. Naalala ko, after lunch ay tatawag nga pala ako kay Lina para kamustahin si Selena. Naabutan ko rin nakaharap si Brian sa malawak na karagatan. Tahimik lang siya at malayo ang tanaw. Parang ang lalim ng kanyang iniisip. Hi, Maricar! Kaagad akong binati ni Architect Morales. Ginitian ko siya at binati pabalik. Hi! Tipid kong bati sa kanya. Paborito mo raw to? Nagkatinginan kami ni Miss Amanda dahil sa tanong ni Architect. Sabi ni Brian. Tumawa ito. Nahihiya tuloy akong umiti, saka tumango. Naramdaman ko ang paglipat ng tingin sa akin ni Brian mula sa malayo. Let's eat! May meeting pa ako! Malamig na sabi ni Brian. Ngumiti ako sa kanya, ngunit kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Ano bang problema niya? Umupo ako sa tabi ni Architect Morales at si Miss Amanda naman ay sa tabi ni Brian. Tahimik lang silang dalawa. Napaangat ang tingin ko nang kumuha si Brian ng isang malaking crab. You are allergic with seafoods. Don't eat that. Inis na sabi ni Miss Amanda sa kanya, kaya naman natigilan siya sa pagkuha noon. Wait, what? He is allergic with seafoods? Sa kanya pala nakuha ni Selena ang pagiging allergic niya. Napailing na lamang ako. Nakangiting nilapag ni Architect sa plato ko ang binalata na malaking hipon. Parehong natigilan si Miss Amanda at Brian sa ginawang iyon ni Architect. Nang lumapit sa kanila ang tingin ko, kagad akong nganitian ni Miss Amanda. She is really trying to be friends with me. Ayos lang naman sana yun sa akin. Pero kasi hindi pwedeng maging magkaibigan ng boss at empleyado. Samantalang si Brian, kaagad nag-iwas ng tingin. It seems that he is avoiding me. Thank you. Ngilitian ko si Architect at nag-thank you rin ako sa ginawa niya. You're always welcome, ani niya.
Nga pala, Maricar, ilang taon ka na? Nagulat ako sa biglang talong sa akin ni Architect. Muli ko na namang naramdaman ang dalawang matang nakatingin sa akin. I'm 22, sagot ko. Really? You're too young pa pala. I'm 24. Si Miss Amanda nang itingiti. Ikaw pala yung pinakamatanda sa atin, Brian. Pang-aasar ni Architect kay Brian. I'm 26, sabi niya. Na ikinatango ko na lang. Seriously? Kailangan ba talagang tanungin ang edad? Para saan? Anong connect nun? Dominic Morales is really funny. Hoy Mokong, 10 buwan lang ang tanda ko sa'yo. Muntik na ako matawa nang sumagot si Brian. Pinandilatan niya ng tingin si Architect Morales habang sinasabi yun. Stop it you both! Mahiyak nga kayo kay Maricar? Inawat sila ni Miss Amanda na natatawa na lang din. Bakit? 27 ka na kaya? Dagdag pa nito na lalong nagpainis kay Brian. I enjoyed eating kahit na mukha nagkakapikunan na si Engineer Bojares at Architect Morales. Para silang mga bata na walang gustong magpatalo. Pagkatapos namin kumain, bumalik agad ako sa hotel. Naiwan ko kasi ang phone ko sa kwarto kaya kailangan ko itong balikan. Samantalang si Miss Amanda naman ay nagpaiwan sa tabing dagat. Sasagap lang daw siya ng sariwang hangin. Sumakit daw kasi ang ulo niya kakaawat sa dalawa. Si Brian naman ay dumiretso sa opisina niya dito sa island para i-meet ang dating kliyente niya abroad. Ayon kay Miss Amanda, pagkatapos ng renovation ng resort, lilipad din daw kaagad patungo abroad si Brian at Architect Morales. Ito lang daw talagang pinuntahan nila. Congratulations on our job well done! Si Amanda, natuwang-tuwa sa kinalabasan ng renovation. Group hug! Dagdag niya pa, kaya nag-group hug kami. Para kaming mga teenager, natuwang-tuwa sa natapos naming proyekto sa eskwela. Ang saya-saya sa pakiramdam noon. At dahil dyan, let's celebrate! Si Architect Dominic Morales iyon. Nagulat din ako nang hawakan niya ako sa kamay pagkatapos ay hinalikan niya ako ng panakaw sa pisngi. Saglit ako natigilan. Napako rin ako sa aking kinatatayuan dahil sa hindi ko inaasahang ginawa niya. Ang kaninang masaya at paingay na si Amanda, unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi. Maybe because she is shocked too? I don't know, but I feel it. She is hurt. Thank you for the inspiration. Nahihiya niyang sabi. Nakakahiya naman kung magagalit ako. Siguro nabigla lang siya dahil sa labi sa tuwa, kaya ngumiti na lamang ako. It's okay, but don't do it next time without my permission. Sabi ko na ikinatango niya naman. Let's prepare na, Maricar. Mag-swimming tayo. She smiled, ngunit hindi iyon ang totoong ngiti niya. I know it's a fake smile. It's been 3 months since we arrived here. Natutuwa ako dahil sa wakas, natapos na rin ang proyekto. Ibig sabihin makakauwi na kami. Makakasama ko na ulit ang anak ko. I missed her so bad. Wala namang gaano nangyari. Never din akong kinausap ni Brian. I mean, kinakausap niya lang ako kapag tungkol ito sa trabaho. Tanging si Amanda at Dom lang ang palagi kong kausap ng tungkol sa mga bagay-bagay sa loob ng 3 buwan. Sa totoo lang, iba na yung closeness naming 3. Lalong-lalo na si Amanda. Ayaw niya nang tinatawag ko siyang Miss Amanda. Gusto niya, Amanda lang. Ganon din si Architect Morales. Masyado raw formal ang tawag ko sa kanya. So I call him Dom now. Are you okay, Amanda? I ask her na makarating na kami sa room namin. Tumango siya, ngunit iba ang sinasabi ng mga mata niya. Lumapit ako sa kanya at tinawakan ko ang dalawang kamay niya. May problema ba? Yung totoo. Pag-uulit ko. Maricar, what if I tell you a secret? Will you forgive me or will you hate me? Naguluhan ako sa sinabi niya. She looks frustrated and miserable. Depende. Bakit? Nothing. Never mind. Ngumiti siya. It's not the right time to feel miserable. Let's enjoy our last day here. Natawa ko sa sobrang bilis ng pagbabago ng mood niya. Napailing na lamang ako at sumunod sa kanya. Kanina pa ako pabalik-balik dito sa dalampasigan para hanapin kung nasaan si Amanda, ngunit hindi ko siya makita. Naiilang kasi ako dahil kaming dalawa lamang ni Brian ang nasa table.
sa pinahanda nilang lamesa para sa celebration naming apat as a team. Mamayang gabi pa kasi gaganapin yung malaking pagtitipon para sa lahat ng empleyado at bumubuo ng Heaven Island Resort. If I were you, I will sit down and just wait. Tila inis niyang sabi. Sinimangutan ko na lamang siya at ipinagpatuloy ang paglingaling ako. San ba kasi nagpunta yung asawa mo? Nag-aalala kong tanong. What? Tila gulat na gulat niyang tanong. Si Amanda, ang asawa mo kako kung saan nagpunta? Inis kong ulit sa tanong ko. Mukhang hindi niya kasi nagets eh. Slow. Are you out of your mind? Kunot na kunot ang noon niyang tanong. Bakit? Ano ba nakakagulat sa tanong ko? Bakit, hindi ka ba concerned sa kanya? Half hour na siyang wala. Halos tumaas na ang boses ko. Si Raul na ba tong si Brian? Walang concern sa asawa niya, ganun? Ako nga, kaibigan lang ni Amanda pero nag-aalala na ako. She's not my wife. Holy crap! Frustrated niyang sigaw. Oh, eh ba't naninigaw ka? Hindi mo siya asawa, bakit? Nasa engaged party pa rin ba kayo? God! Are you even aware of what you are saying, Maricar? Seryoso niyang tanong. Oh, bakit? May mali ba sa mga pinagsasabi ko? Taas kilay kong tanong. Lahat ng lumalabas dyan sa bibig mo, maling-mali. Halos pasigaw na naman ang pagkakasabi niya noon. Nasa harapan mo lang ako, Brian. Baka gusto mong ikalmay ang pagsigaw mo. Pinandilatan ko siya ng mata. You are so impossible. Inis siyang tumayo at iniwanan ako. Problema nun? Tanong ko sa sarili ko. Akala ko ba celebration naming apat to? Bakit ako lang yung nandito, ha? Dahil sa inis na nararamdaman ko, kaya naman naisip ko na uminom na lang. Nang akmang magsasalin ako ng alak sa baso ko, biglang bumalik ang isang alaala na ginawa ko 6 years ago. Pinagalitan ako ni Tita Leti noon, kaya ang ginawa ko, naglasing ako. Nang lasing na ako ay tinawagan ko si Brian. And then, ayun, wala na akong baalala. Basta nalaman ko na lang after 3 months, buntis na ako. Kagad kong tinigil ang akmang pagsasalin ko ng alak sa baso. Baka kasi mamaya, kung ano na namang kagagahan ang magawa ko. Pero kasi, ibang sitwasyon naman yun, tsaka bata pa naman ako that time, hindi ba? So, baka hindi naman masama kung susubukan ko ulit uminom ngayon. Tama, iinom ako kahit 2 shot lang. Hindi ka iinom. Muntik na akong mapatalon sa sobrang gulat nang biglang sumulpot si Brian sa harapan ko. Mabilis niyang kinuha ang baso na pinagsalinan ko ng alak. Isang try lang, sabi ko, ngunit hindi talaga siya pumayag. Sa halip ay siya ang uminom noon. Maricar! Napalingon ako kay Brian. Mukhang lasing na siya dahil namumula na ang tenga niya. Bakit? May katarayan kong tanong. Mahal mo ba ako? Natameme ako sa tanong niya. Really? Bakit bigla ang tanong naman yata? Bakit mo natanong? Taas kilay kong tanong. Kasi mahal na mahal pa rin kita. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Alam mo, Brian, lasing ka lang. Tama na yung pag-iinom mo. Sabi ko at inagaw sa kamay niya ang baso. Hindi na siya nagpumiglas. Hinayaan niya akong kuhanin iyon sa kamay niya. I am not, pagtanggi niya. You are, nakukulitan kong sabi. Pinangdilatan ko rin siya ng mga mata. Mahal na mahal pa rin kita, Maricar. Brian, may asawa ka na, ani ko na hindi nagpapa-apekto sa pinagsasabi niya. I know he is drunk, kaya niya pinagsasabi ang mga ito. Tapos kapag hindi na siya lasing, kakalimutan niya na lang ang mga salitang binitawan niya. Kagaya ng unang pagkikita namin sa party ng kumpanya nila. Wala akong asawa, Maricar. Iisang babae lang ang pinangakuan ko ng kasal at sa kanya lang ako magpapakasal. Lasing ka, Brian. Dito ka lang, tatawagin ko lang ang asawa mo. Tumayo ako para muling hanapin si Amanda. Alas 3 na pala ng hapon at wala pa rin si Nadom. San kaya nagpunta ang 2 yun? Amanda is not my wife. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Rinig kong sigaw niya pa, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Tinuloy ko ang paghahanap kay Amanda. Kailangan siya ngayon ni Brian dahil hindi na nito alam ang pinagsasabi niya. Dinala ko ng paghanap ko sa isang maliit na cottage. Hindi ko alam kung bakit dito ako napadpad.
Basta ang alam ko, sa daan ng ito ko lang kanina nakitang pumunta si Amanda. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa cottage. Ngunit nasa may pintuan pa lamang ako, napatigil na ako dahil sa dalawang nagtatalong boses na narinig ko. Tom, I love you! Mahal kita noon pa man! Umiiyak iyon na boses ni Amanda. Napatakip ako ng bibig sa aking narinig. Totoo ba to? May ibang mahal si Amanda, kaya ayaw siyang ituring na asawa ni Brian. Pero bakit noon? Oh my God! Alam ko, Amanda, pero kapatid lang ang turing ko sa'yo. I'm sorry. Mahinahon at punong-puno ng pag-aalala ang boses na iyon ni Dom. What about Maricar? Do you like her? Saglit nagkaroon ng katahimikan sa pagitan lang dalawa dahil sa tanong ni Amanda. I love her. Alam kong imposible, Amanda, pero unang kita ko pa lang sa kanya, I know that she's the one. She captured my attention during that welcome party that you prepared. Tila kinikilig ang tinig na iyon ni Dom habang sinasalaysay kay Amanda kung paano niya ako nagustuhan. Madali kong nabasang emosyon na meron siya. May busilak at mapagmahal siyang puso. Kaya naman kahit na palagi niya ako sinusungitan, hindi ko pa nagawang pigilan ang puso ko na mahalin siya. Pero Dom, kaibigan ko si Maricar. Please, iba na lang. Huwag si Maricar dahil ayoko masira ang pagkakaibigan namin. Dahil lang sa'yo. Gusto ko si Maricar. She is my best friend, Dom. Please, huwag siya. Nakikiusap at nasasaktan ang pakiusap ni Amanda kay Dom. Bakit, Amanda? Sa tingin mo ba may magagawa ka para pigilan ang nararamdaman ko kay Maricar? Kaibigan mo na siya kung kaibigan. Pero mahal ko siya. Gusto ko siya. Tumataas na ang boses ni Dom. Nakakatakot iyong pakinggan. I wonder kung anong reaksyon ni Amanda ngayon dahil sa biglang pag-iba ng tono ng boses ni Dom. Please, huwag si Maricar. Nakikiusap pa rin ang boses ni Amanda. Bakit, Amanda, ha? Dahil ba masasaktan ka? Napaka-selfish mo naman. Selfish na kung selfish, Dom. Pero mahal siya ng kuya ko. Kuya Brian loves her so much. Mahal ko rin ang kuya ko. At ayaw ko siyang masaktan. Kaibigan mo si Kuya Brian, hindi ba? Kung talagang kaibigan mo si kuya, please, huwag na si Maricar. Ayos lang na hindi ako, Dom. Basta wag lang si Maricar. Iba na lang. Hindi ako makahinga dahil sa mga narinig ko. I was shocked. Magkapatid sila? Pero paano nangyari yun? Ito ba yung sinasabi niyang sekreto? Ito ba yun, Amanda? Ang pagkakaalam ko ay nag-iisang anak lang si Brian. Mabilis kong pinunasan ng mga luhang dumaloy sa pisngi ko. Kung bakit ako umiiyak, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang ngayon, masyado akong ginulat ng mga narinig ko. Kagad kong nilisan ng cottage na iyon. Kung nasaan si Amanda at Dom. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na naglalakad na pabalik sa kung saan ko iniwan si Brian. Ang daming gumugulo sa isip ko ngayon. Ang dami kong gustong itanong at alam kong si Brian lamang makakasagot ng lahat ng tanong na bumabagabag sa isipan ko pagkatapos ng mga narinig ko. Mali yung ginawa kong pakikinig sa usapan ng may usapan. Pero kung hindi ko yung ginawa, hindi ako malilinawan. Mukhang nasa tamang wisyo na si Brian na makabalik ako sa kinaroroonan nito. Ano mo si Amanda? Unang tanong na lumabas sa bibig ko na makalapit ako sa kanya. Bakit mo natanong? Malamig ang boses nito. Ito yung nakakainis sa kanya. Yung kapag lasing siya, ang lakas-lakas ng loob niyang magsabi ng mga salitang nakakainis pakinggan. Tapos kapag nahimasmasan na siya, umaakto siyang walang pakialam. Just answer my question. Malamig kong sabi. She is my half-sister. Anak ni Daddy sa ibang babae. Sagot nito nang hindi tumitingin sa akin. Totoo bang mahal pa rin ako? Sunod kong tanong. Kapag sinagot ba kita ng oo, maniniwala ka? Sagot niya na nagpainis sa akin. Hindi. Matapang kong sagot. Then no. Walang buhay niyang tugon. So, you are playing with me, Brian. Naiinis na ako. Matanda na ako para sa pakikipaglaro, Maricar. Bakit ba ang gulo niya? 6 years ago, tumingin siya sa akin. Biglang napalitan ng lungkot at panghihinayang ang emosyong pinapakita niya ngayon sa mga mata niya. Sabi niyo, mag-fiancé kayo ni Amanda, hindi ba? Bakit? Walang bahid ng lungkot ang tono ko.
Bagkos, punong-puno ito ng galit. Ang buong akala ko na patawad ko na siya sa ginawa niyang pananakit sa akin noon. Pero ngayong may nalaman ako, tila biglang sumiklab ang galit sa puso ko. Ginawa mo ba yun para saktan ako? Para durugin ako? Bakit, Brian? Ano bang ginawa ko sa'yo? I didn't mean... No! Bigla akong pinutol ang sasabihin niya sa pamamagitan ng malakas kong pagsigaw sa kanya. Galit ako. Hindi lang basta galit, kundi galit na galit. You didn't mean to hurt me? Of course, sinadya mo yun. Sinadya niyo yun. Dahil kung hindi, edi sana hindi kayo nagsinungaling sa akin, hindi ba? Kaya wag na wag mong idadahilan sa akin ngayon na hindi mo yun sinasadya. Ang dami-dami ko pang gustong sabihin at isumbat sa kanya ngayon. Ngunit dahil sa taksil kong luha, kaya naputol ang pagsasalita ko. These tears? Tinuro ko mukha ko na ngayon ay basa na ng mga taksil kong luha. Hindi ito dahil sa nasasaktan ako. It is because of my anger. Also, don't expect me to believe in you anymore, Brian. After what I said, I found myself running away from him. I was so stupid for making myself believe that I already forgive him because of the pain that he caused 6 years ago. Halos 3 araw na. Mula na matuklasan ko ang katotohanan sa pagitan ni Brian at Amanda. Kung tutuusin, it wasn't a big deal for me. Ngunit hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ang hirap nung tanggapin. Yung panloloko nila sa akin. 3 araw na rin akong sinusubukang kausapin ni Amanda para magpaliwanag. Ganon din ni Brian. Ngunit hindi pa ako handa. Natatakot akong masigit pa doon nang malaman ko kung bakit nila ginawa yun. I know they have their reasons. Pero iniisip ko pa lang ang posibleng maging rason nila. Nahihirapan ako. Nung gabing yun, nagkulong lang ako sa kwarto. Alam kong kwarto dapat namin ni Amanda yun. Pero pinagsawalang bahala ko yun. Ayokong makausap o makita sila, kaya ginawa ko yun. Kinaumagahan, nung alam kong oras na ng flight namin pabalik ng Maynila, doon lamang ako lumabas. Hindi ko sila kinibo o kinausap man lang. Maging si Dom ay nagtataka rin, ngunit wala siyang nagawa. Pagdating namin ng Manila, kinaumagahan ay nagbasa kagad ako ng resignation letter sa opisina nila. Marahil alam na nila ang rason ko, kaya hindi na sila nagtanong pa. Ngayon, nasa kwarto ko pa rin ako. Hindi ko pa binubukas ang mga dala ko pa uwi dahil wala ako sa mood sa nakalipas sa 3 araw. Dumako ang tingin ko sa wall clock namin. It is 9:30 in the morning. Ilang minuto na lamang at pauwi na si Selena. Bumangon na ako at nagpa siyang ayusin ang sarili. Pagkatapos kong maghilamos at magbihis, bumaba na ako para magluto. After 30 minutes, nakapaghanda na ako ng snacks ni Selena at Lina. I cooked pasta for them. Mama! Napangiti ako nang marinig ko ng boses ng anak ko. Hi baby! Nagluto si Mama ng spaghetti. Wow! Mukhang masarap po, Mama! Can't wait to taste it na po! Tumatawa niyang sabi. Yeah, but before that, magbihis ka muna. Natatawa ko siyang kililiti dahil mukhang nakalimutan niyang kailangan niya munang magbihis ng uniform niya bago siya kumain. Wow! Mama, stop it! Tara na, Selena. Akita tayo dali para makapagbihis ka. Aya sa kanya ng ate Lina niya. Dali-dali naman siyang sumama rito. Natawa na lamang ako. Ang kulit talaga ng anak ko. Sa ngayon, ginugulo ako ng isip ko kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kung dapat ko bang pakinggan ang paliwanag ni Brian at Amanda o hayaan ko na lamang at mamuhay na lang ako na mapayapa kasama ang anak ko. Pero kung gagawin ko yun, paano sa Selena? Nagsisimula na siyang magtanong tungkol sa dada niya. Alam kong hindi ko naman habang buhay na maitatago ang katotohanan kay Brian at ganun din sa anak ko. But how can I do it? Bakit tila ang hirap-hirap gawin nun? Spaghetti time na po, Mama! Bigla ako natigil sa pag-iisip ko nang makababa na si Selena. Spaghetti time! Nilagyan ko siya sa plate niya ng katamtamang dami ng spaghetti at nagtimpla na rin ako ng pineapple juice for her. Mama, ang sarap po! Napangiti ako dahil doon. Ang anak ko talaga, parang lahat naman ginagawa ni Mama best na for you eh. Kunwari, pagdadrama ko. Of course, because you are the best Mama ever.
Nakataas pa ang dalawang kamay niya habang sinasabi yun. She is so cute! Totoo? Hindi mo binobola lang si Moma? Oo naman po. Bakit naman po kita bobolahin? Ang galing-galing niyo po kayang Moma. She smiled sweetly. Hindi ko naman tuloy napigilan ang sarili ko. Napisilin ang ilong niya. Ngumuso lang siya dahil sa ginawa ko. She is a little version of Brian. Yung mga mata niya, it's dark blue, kagaya ng mata ng dada niya. Yung kulay lang ata ng buhok ang nakuha niya sa akin. It's color dark brown. Tapos yung iba, kay Brian na lahat. Ang unfair lang, kasi ako yung nagdala sa kanya na 9 months sa sinapupunan ko. Tapos kulay lang ng buhok ang makukuha niya sa akin? Hmm? At dahil dyan, may pasalubong sa'yo si Moma. Nakangiti kong sabi, matapos kong maalala yung mga pasalubong ko sa kanya na nasa loob pa ng maleta. Ano po yun, Moma? Excited niyang tanong. Diba, gusto-gusto mo na twinning palagi yung outfit natin? Sunod-sunod ang kanyang pagtango. Kaya ayun, nagpagawa si Moma ng 3 pares ng damit para sa atin. Wow! Really, Moma? I'm excited to see it na po. Yay! Bigla siyang tumigil sa pagkain niya at lumapit sa akin. Siyempre, wala nang bago. Binigyan niya lang naman ako ng mag-asawang halik sa pisngi at isang napakahigpit na yakap. How about Ate Lina? She asked. Siyempre, meron din si Ate Lina. Siya kaya ay nag-alaga at nagbantay sa iyo. Napangiti na lamang tuloy ang Ate Lina niya. Nang matapos nang kumain si Selena, sinamahan siya ng Ate Lina niya sa sala para gawin ng homework niya. Ate, hindi naman sa nangingialam po ako ha, pero bakit po kayo nag-resign? Napalingon ako kay Lina. She looks worried while asking me. Because of my past, nanghihina kong sabi. Napatakip siya ng bibig niya gamit ang isang kamay. Oh my God! Talaga ate? Ibig mong sabihin nakita na ulit kayo ng tatay ni Selena? Tumango ako sa kanya. Kailan niyo po balak sabihin? I don't know. Naguguluhan kong sabi. Nako ate, kung ako sa inyo, habang hindi pa huli ang lahat, aminin mo na yung totoo. Isa pa po, si Selena halos napapadalas na yung pagtatanong tungkol sa dada niya. Napaisip ako sa mga sinabi ni Lina. Sasabihin ko na ba talaga? Pero paano kung kunin siya sa akin si Selena? What if ang pamilya niyang rason kung bakit kinailangan magpanggap ni Brian at Amanda na mag-fiancé sila? Paano kung maling maulit ang nangyari noon? Paano kung this time yung anak ko naman ang inaliw nila sa akin? No, hindi ko kakayanin yun. Why are you here? Walang kasinlamig ang boses na iyon. Narito kasi ako ngayon sa opisina ni Brian para kuhanin ang ibang gamit na naiwan ko. I thought he is out of the country, anang kanyang bagong secretary. May naiwan lang ako. Nakataas ang kilay kong tugon. Maricar, mag-usap nga tayo. Galit ang tono niya. Halos hindi rin ako makahinga nang marahas niyang sinaradong pintuan ng opisina niya. Bakit ka nag-resign? Dahil ayaw mong malaman kung katotohanan? Natatakot kang harapin ito? Naguguluhan ako sa iniaasta niya ngayon. It seems like I did something wrong na walang kapatawaran. Bakit Brian? Bakit mo na itanong yan? Hindi ba pwedeng umiiwas lang ako sa gulo? Ayokong makita ka dahil naguguluhan ako. Tahimik ng buhay ko ngayon at ayoko ng gulo. Really, Maricar? Napahilamos siya sa mukha niya. Parang gusto niya akong saktan, ngunit pinipigilan niya lamang iyon. 3 months ago, nung nakita ulit kita, alam mo bang nasaktan ako noon? Kalmado niyang sabi. Bakit masasaktan ka? Ikaw yung nanakit, hindi ba? Buong tapang kong sabi. Shut up! Napaatras ako nang wala sa oras dahil sa ginawa niyang pagsigaw. Nanlilisik ang mga mata niya. Wala kang alam, Maricar. Kung alam mo lang kung gaano kahirap ang ginawa ko, masasabi mo kaya yung mga sinasabi mo ngayon? Natahimik ako. Hindi ko siya maintindihan. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Pumirmi siya sa kanyang kinatatayuan malapit sa akin. Maricar, alam mo yan hindi ba? Nung muli kitang makita, nasaktan ako noon. Dahil kitang-kita ko sa mga mata mo na masaya ka na sa buhay mo ngayon. At tila ba hindi ako naging parte ng buhay mo noon? Yung mga tingin mo,
tuluyan mo na akong kinalimutan. And it fucking hurts as hell. Habang sinasabi niya mga salitang yun, kitang kita ko sa mga mata niya ang sakit. Ngunit ganun pa man, wala akong maintindihan. Tila lalo lamang gumuho ang lahat. Paano mo nagawa yun, ha? Ang sakit sa mga mata niya, ngayon biglang napalitan ng galit. Hindi siya ang Brian na kilala ko 6 years ago. Ibang-iba siya sa Brian na minahal ko noon. Nakakatakot ang tingin niya ngayon. Marahil dahil sa galit na nasa mga mata niya ngayon. I don't understand you. Umiiling kong sabi. Muli akong napaatras nang mas lumapit siya sa akin. Subalit kagad din ako napatigil dahil pader na ang nasa likuran ko. Wala na akong maatrasan. Stop acting like you don't know what I mean, Maricar. Nanggigigil niyang sinabi yun. Napapikit na rin ako na makita ko ang pag-angat ng kamao niya. Akala ko'y diretso itong tatama sa mukha ko. Ngunit sa pader iyon sa likuran ko tumama. Paulit-ulit niyang sinuntok ang pader na naging dahilan ng pamumuo ng takot sa dibdib ko. He is scary as hell. Naisin ko bang sumigaw para pigilan siya sa ginagawa niya? Hindi ko na nagawa dahil sa takot na mababalot sa akin ngayon. Alam kong nasasaktan siya sa ginagawa niyang pagsuntok sa pader. Ngunit wala akong lakas para awatin siya. Nanghihina na rin ang mga tuhod ko. Brian! Stop it! Sa wakas, nakakuha rin ako ng lakas para pigilan siya. Ngunit tila wala lamang ako sa kanya. Brian, ano ba? I shouted at him. Sa wakas ay tumigil siya. Ngunit tila naging doble ang galit sa mga mata niya. Ano bang ikinagagalit mo? Umiiyak kong tanong sa kanya. Hinarap niya ako at tiningnan ang tinging nakakadismaya. Why did you abort our child? Nanghihina at galit na galit niyang tanong. Magkakahalong emosyon naman ngayon ang nasa mga mata niya. Tila na istatwa din ako sa tanong niya. Anong ibig niyang sabihin? What? Hindi ko makapaniwalang tanong. Alam kong galit ka sa akin, Maricar, dahil sa ginawa kong pagsisinungaling sa'yo. Pero tama bang ginawa mo na pinalaglag mo ang anak natin? Maricar, hindi lang ikaw ang magulang ng bata. Bakit mo ginawa yun? Nanghina ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Anong abortion ang pinagsasabi niya? Saan galing ang mga impormasyong sinasabi niya? Brian? Galit ako, Maricar. Galit na galit ako sa'yo noong mismong araw na tanggap kong mensahe na galing sa'yo. Naiintindihan ko yung galit mo sa akin ng araw na yun. Pero hindi ko maintindihan kung bakit pati ang batang walang kinalaman ay dinamay mo. Brian, listen to me. Alam mo ba ang mas lalo kong kinagagalit ko? Yung mga kilos mo nang muli tayong nagkita. Kung umasta ka, parang wala lang yung ginawa mong pagpatay sa anak natin. Gusto kong sagutin ang mga paratang niya. Gusto kong itanong kung saan niya nakuha mga pinagsasabi niya. Ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon para magsalita. He keeps on cutting my every words and it irritates me. Wala akong matanda ang nag-message ako sa kanya nung huling kita namin. I did not even have my phone during that time when I arrived to his apartment. Kaya saan niya nakuha yun? Ang gulo. Naguguluhan ako. Galit din ako sa sarili ko. Dahil sa kabila ng ginawa mo? Sa kabila ng sakit na dulot ng ginawa mo? Mahal na mahal pa rin kita. Kahit na napakawala mong kwentang ina. Umigting ang pangako sa huling mga salitang binitawan niya. Hindi yun naging maganda sa pandinig ko. Bagkos ay ang sakit-sakit nun. Isa-isang nanumbalik ang mga salitang madalas sabihin sa akin ni Selena. You are enough for me, Mama. I love you. Of course, because you are the best Mama ever. Oo naman po. Bakit naman po kita bobolahin? Ang galing-galing niyo po kayang Mama. I am the best Mama for Selena. Tapos para kay Brian, isa akong walang kwentang ina. Diyan siya magaling eh. Yung hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Mula noon, hanggang ngayon, wala siyang pinagbago. Isang malakas na sampal ang iginawad ko sa kanya. Dahil doon ay napatigil siya. Nagulat din siya sa ginawa ko. Kung noon ay hindi ko siya nagawang sampalin, pues ngayon, nagawa ko na. Wala siyang karapatan na paratangan ako ng ganun. Gayong wala siyang alam sa hirap at sakripisyong ginawa ko. Mapalaki lamang ng maayos at mabuting bata si Selena. Kung meron mang dapat magsabi sa akin ng mga salitang wala akong kwenta, yun ay ang anak ko lamang. Dahil siya lang naman ang kasama ko sa hirap at ginawa
sa loob ng 6 na taon. Alam mo, Brian, yan ang mahirap sa'yo eh. Hindi mo ako hinahayaang magsalita muna bago ka magbitaw ng mga salitang pinaniniwalaan mo. Desmayado ko siyang tilingnan sa kanyang mga mata. Tila lang lalo niya akong binigyan ng dahilan para hindi ipakilala sa kanya ang anak ko. Noong pinuntahan kita sa apartment mo, Brian, naaalala mo pa ba yun? Hindi ba't sinabi kong maimportante akong sasabihin sa'yo nun? Hindi ba? Sa kabila ng aking pag-iyak, sarkastiko akong tumawa. Pero anong ginawa mo, Brian? Pinakinggan mo ba ako? Hinayaan mo ba ako magsalita? Tinanong mo ba ako kung anong napaka-importante kong sasabihin at napasugod ako sa'yo sa gitna ng malakas na pag-ulan? Nakita ko ang paglulok niya ng 3 beses bago muling binalik sa akin ang kanyang buong atensyon. Naghihintay siya ng mga susunod ko pang sasabihin. Hindi, di ba, Brian? Hindi! Dahil wala kang pakialam, hindi ba? Tapos anong gusto mong pakikitungo ko sa'yo nung muli tayo magkita? Na umakto kung nasasaktan pa rin? Sira ka ba? Bakit ko gagawin yon, ha? Para ano? Para ipamukha sa'yo na kawawang kawawa ko dahil sa panloloko mo? Well, hindi ako ganong babae, Brian. Dahil nung mismong araw na dinurog mo ang puso ko, pinangako ko sa sarili ko na kasusuklaman na kita. Bahagya ako natawa habang inaalala ko ang araw na isinumpa kong kasusuklaman ko na siya. Para akong sira nun habang paulit-ulit na binabanggit yung mga salitang, "I hate you, Brian Miguel Bojares." Ngunit hindi yun ang ginawa ko dahil sa isang napakagandang pangyayaring dumating sa buhay ko at nagdala sa akin sa pagiging mabuti. Instead of hating you, I started forgiving you. Not until I found out the truth. And to tell you this, wala kang karapatan na paratangan ako sa pagiging walang kwenta kong ina, Brian. Matapos kong isampal sa pagmumukha niya mga salitang yun, padabog kong nilisan ang opisina niya. Wala akong pakialam kung bugto ang mga mata ko. Dala ng panlalabo ng aking mga mata ay ang hindi ko pagkapansin sa isang taong naglalakad din patungong direksyon na tinataha ko. What the hell? Galit na galit itong sigaw sa akin. Pinasadahan niya rin ako ng isang malakas na sampal na nagdulot ng saglitan kong pagkahilo. Sorry! Nauutal ako. Nakayuko ko rin pinulot ang mga gamit na nahulog niya. Nakatabon din sa mukha ko ang mahaba kong buhok habang ginagawa ko iyon. Nang mapulot ko na lahat ng gamit niya, dahan-dahan akong tumayo para iabot sa kanya yun. Sorry ulit! Nahihiya kong sabi. Maricar? Gulat na gulat ang kanyang mukha. Maging ako ay nagulat din. Arabel? Oh my God, Maricar! Ang kaninang mataray at galit na galit niya mukha ay napalitan ng labis na galak. Kaagad niya akong binigyan ng mahigpit na yakap. Nanatili lamang ako sa aking kinatatayuan. Sorry, I'm sorry, Kaz. Wait, umiyak ka? My God, kamusta ka na? Arabel, malalim na botes iyon ni Tita Leti. Ibig sabihin, galit na ito. Sabay din kaming napalingon ni Arabel sa gawin ni Tita Leti. Ano pang ginagawa mo dyan? Come on! Mommy, si Maricar! Patakbon tinungo ni Arabel si Tita Leti at tinawakan ito sa kabilang braso niya para akayin patungo sa akin. Gulat ang ekspresyon na nakikita ko ngayon sa mga mata ni Tita Leti. Maricar? Nauutal niyang sabi. Kung hindi rin ako nagkakamali, may nakita akong bahid ng pagkatakot sa kanyang mga mata. Ngunit kaagad niya itong nabura at nabalita ng hindi ko maipaliwanag na emosyon. Arabel, puntahan mo na ang fiancé mo sa opisina niya. Mag-uusap lang kami ng pinsan mo. Mabilis na tumango si Arabel sa mom niya. Okay, mom. Miss na miss ko na rin kasi siya. Kinikilig niyang sabi. Pagkaalis ni Arabel, kagad akong hinawakan ni Tita Leti sa kanang braso ko at hinila niya ako patungong CR. Nagulat pa ako nang sa abandoned CR niya ako dinala. Talagang ang lakas din ng loob mong bumalik at magpakita pang muli kay Brian, ano? Nanggigigil sa galit niyang sabi. Dinuro-duro niya rin ako at sa pilitang ihinaharap sa kanya. Kung tutuusin, kaya ko siyang labanan ngayon. I mean, kaya kong lumaban sa ginagawa niyang pananakit sa akin. Subalit may respeto pa rin ako sa kanya bilang nakakatandang kapatid ng mama ko. Hindi ka pa ba talaga nadadala, Maricar? My God! Dahil sa galit na pinapakawalan niya ngayon,
kaya siguro sumakit ang kanyang sentido dahil bahagya niyang hinilot ito. Bakit ka narito sa opisina ng fiancé ni Arabel, ha? Don't tell me nakikipagbalikan ka sa kanya. Galit na galit pa rin siya. Fiancé? Hindi ko makapaniwalang tanong. Oo, bakit, ha? Nakapamewang siya habang pinandidilatan ako ng kanyang mga mata. Kailan pa? Natatawa kong tanong. Magmula nang mawala ka. Pinaikot nito ang kanyang mga mata. Noon pa man, nararanasan ko lang pananakit na tita sa akin physically. Ngunit dahil iyon sa mga pagkakamaling nagagawa ko at naiintindihan ko yun. Ngunit ngayon, tila labis naman na ata. Kaya niyo ba kami pilit na pinaghihiwalay ni Brian noon dahil kay Arabel? Hindi ko makapaniwalang tanong. Hindi siya umimik. Really, tita? I was so disappointed. Alam mo, huwag nang maraming tanong, Maricar. Ang gawin mo na lamang, huwag na huwag ka nang babalik sa opisina ni Brian. Bumalik ka na lang sa lansangan dahil doon ka naman nababagay, hindi ba? Napanganga ako sa mga mararahas na lumalabas sa bibig niya ngayon. Hindi siya ang tita Leting na kasama ko ng halos 2 taon. Different from her. At bakit ko naman gagawin ang nais niyo? Walang bahid ng takot kong tanong. Bagkos, nilakasan ko ang loob ko para sagutin siya. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Talagang sumasagot ka na, ha? Yan ba ang natutuhan mo sa paninirahan mo sa lansangan? Tita! Pilitin ko mang labanan si Tita Letty, wala akong magawa. Tuluyan niya nang napunit ang damit na suot ko. Bukod sa malaking tao si Tita Letty, malakas din siya at walang wala ako kumpara sa kanya. Ayan! Mas bagay sa iyong sira-sira ang suot. Wala kang karapatang manamit ng maayos dahil isa kang hampas lupa, Maricar. Pagkatapos niya akong pagsasampalin, pinunit niya naman ang suot ko. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa iyo, Maricar. Trust me. Matapos niyang sabihin sa akin ng mga salitang yun, iniwan niya na ako. Ang sakit-sakit ng pisngi ko. Nahihilo ako dahil sa mga sampal na iginawad niya sa akin. Sa mga nalaman ko, tila nagka-ideya na ako kung bakit kami nasira ni Brian. Kung bakit ang alam niya, pinalaglag ko ang anak namin. It is Tita Letty. Dali-dali akong bumangon mula sa pagkakahandusay ko sa maduming tiles ang abandonadong CR sa kumpanya ng mga Buhares. Nang makalapit ako sa pintuan, ganoon na lamang ang pagkadismay ako na makumpirma kong nakalock iyon. Tulong! Tulungan niyo ako makalabas dito! Malakas kong sigaw habang kinakalibog ang pintuan nito. Please! Help me out of here! Ngunit walang tulong ang dumating. Tulungan niyo ako! Muli kong kinalabog ang pintuan sa pagbabaka sakaling may makakarinig noon. Ngunit walang dumating. Napaupo na lamang ako dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ko. Nanghihina ng buong katawan ko. Hindi na rin ako makahinga dahil sa labis na alikabok sa loob nito. Tulong! Please! Tulungan niyo ako! Pahina na ng pahina ang boses kong yun habang patuloy ako sa pag-iyak at sa pagbabaka sakaling may makakarinig sa paghingi ko ng tulong. Napatayo ako nang sa wakas narinig kong may nagbubukas na ng pintuan. Maricar! Sa wakas ay may taong dumating para tulungan ako. Sa wakas ay may dumining sa pagmamakaawa ko. Amanda! Kaagad akong napayakap sa kanya. Namiss ko siya. Halos 4 na araw na rin kaming hindi nag-uusap. Hindi ako galit sa kanya. Sadyang nadamay lamang siya sa amin ni Brian. She is my best friend since we were in Palawan. God! Ano nangyari sa'yo? Bakit sira-sira ang damit mo? Oh my God! Dali-dali niyang hinubad ang corporate jacket niya at sinuot iyon sa akin. Thank you, Amanda. Nanghihina kong sabi. Dadalhin kita sa ospital. Natataranta niyang sabi, pero mabilis ko siyang napigilan. Huwag na, uuwi na lang ako, sabi ko. Sinong gumawa nito sa'yo? Mabuti na lamang at galing ako sa katapat na comfort room at dala ko yung duplicate key. I smiled at her weakly. Thank you for your help. You are such an angel. Nakangiti kong sabi. Bigla naman siyang naiyak sa sinabi ko. Bigla niya rin akong niyakap na mahigpit. I missed you so much, Maricar, she said again while wiping her tears. Who did this to you? Pag-uulit niya.
Someone I thought who would never do it. Someone I trust. And most of all, someone I treat as a mother. Sagot ko, nalabis nagpadurog ng puso ko. Itinuring ko siyang totoo kong ina, kahit sa kabila noon ay ang madalas na pananakit niya. I trusted her like how I trusted my mom. I knew it! Galit niyang sabi bago ako inalalayang makalabas sa lugar na pinagkulungan sa akin ni Tita Letty. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko dahil sa bigat noon. Nakaramdam din ako ng pananakit ng pisngi at ulo ko. Nang tuluyan ko ng maidilat ang mga mata ko, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Nasa isang hindi pamilyar akong kwarto. Thank God you're awake! Nag-aalalang mukha ni Amanda ang bumungad sa akin. Dali-dali din siyang nagsali ng tubig sa baso at inabot iyon sa akin. Drink this! Nanghihina kong kinuha ang sa kanya ang baso. At kagaya ng nais niyang gawin ko, ininom ko ang laman nito. Ngumiti ako sa kanya pagkatapos kong ubusin ang laman nun. Muli ko ring inabot sa kanya pabalik ang lalagyan pagkatapos. Nasaan ako? Ramdam ko ang panghihina ko, base na rin sa tono ng boses ko. I brought you in my condo. Nag-aalala pa rin ang mukha niya. Amanda, thank you for helping me. Ngumiti siya sa akin. Kinuha niya rin ang kamay ko at bahagyang pinisil iyon. You are always welcome, Maricar. You are like a sister to me, and I am willing to do anything for you. Just don't hesitate to ask it, because I'm always here. She said while smiling genuinely. Thanks again. I smiled back. Nang akmang gagalaw na ako para bumaba ng kama, bigla ako nakaramdam ng pananakit ng ulo. Ouch! Napahiyaw ako habang nakahawak sa ulo ko. Nagulat ako nang bigla akong abutan ng salamin ni Amanda. Nag-aalangan ko itong kinuha at tiningnan ang sarili ko doon. Muntik ko nang mabitawan ng salamin na hawak ko dahil sa nakita kong itsura ko. Puno ng pasa ang mukha ko. This can't be! Paano ko sasagutin sa Selena kapag nagtanong siya tungkol sa mga pasa ko? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na mismong tita ko may gawa nito? Ayokong mag-alala sa akin ang anak ko. Your tita is such a monster! Galit niyang sabi. Subalit hindi ko na lamang pinansin iyon. Bagkos ay tinanong ko siya kung anong oras na. What time is it now? I ask. It's 6 in the morning. Sagot niya. What? Yes, kahapon habang naglalakad tayo bigla ka nahimatay. Mabuti na lamang naroon si Mang Delphine, kaya tinulungan niya akong madala ka sa kotse ko. I'm so worried about you. Maricar, the whole night. Nasapo ko ang noo ko sa nalaman ko kay Amanda. Dali-dali kong hinanap ang cellphone ko. Nang mahanap ko iyon ay kaagad kong binuksan. 20 missed calls from Lina. Dali-dali kong dinayal ang numero ni Lina. Kaagad niya rin naman itong sinagot. Huminga ako ng malalim bago sumenyas kay Amanda na may kakausapin lang ako. Tumangu siya. Pagkatapos ay nagpaalam na lalabas lamang siya ng kwarto. Lina, how is Selena? Kinakabahan kong tanong. Ayos lang po siya ate, kaya lang kagabi ayaw niya talagang matulog hanggat hindi po kayo umuwi. 12 AM na po yata siya nakatulog. Mahabang paliwanag ni Lina sa kabilang linya. Parang kinurot ang puso ko sa narinig ko. How is she now? Tulog pa po ate, napuyat po kasi. Napatango-tango ako habang kagatlabi kong pinipigilan ang pagpatak ng mga luhang namumuo sa mata ko. I'm sorry Lina, okay? Nagka-problema lang. Baka mamayang hapon pa ako makakauwi. Take care of my daughter, okay? Salamat. Sige po ate, mag-iingat po kayo. I ended the call. Kasabay nito ay ang pagsisibagsaka ng mga luha ko. Dali-dali ko itong pinahid. Ilang minuto lamang, kaagad na bumukas ang pintuan. Iniluwa nito si Brian at Amanda. Hindi na ako nagulat nang salubungin ako ng malamig na tingin ni Brian. How are you? Biglang napalitan ng pag-aalala ang mga mata niya. Maiwan ko na muna kayo, sabi ni Amanda. Kaagad din siyang lumabas ng silid. I'm sorry. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Tila pinipiga sa sakit ang puso ko. Bakit ka nagsusorry? Mahinahon kong tanong. Sa mga nangyari, wala na akong lakas para makipagsagutan o para sisihin pa si Brian.
I'm sorry, Maricar. Isa ito sa mga kinakakatakutan ko noon. Ang tita Leti mo. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at hinarap ako. I'm only 21 that time when your tita approached me. She threatened me of killing you, like what she did to your parents. Wait, what? Tumango si Brian. Siya ang dahilan kung bakit aksidente ang mga magulang mo. Inamin niya mismo sa akin yun. Nanlamig ako sa mga narinig ko. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na sadyang aksidente iyon ng parents ko. Why did... She hate your mother. She is adopted. Alam kong adopted si Tita Leti ng parents ni Mama. Ngunit hindi ko akalain na kinasusuklaman ni Tita Leti ang mama ko. Why are you telling all of this to me? Nangingilid ang mga luha kong tanong sa kanya. I can't believe it that Tita Leti can do all of those shits. Ito ba yung rason niya kung bakit kunwaring inaruga niya ako? Para maghiganti kay Mama. Para pahirapan din ako. What the hell? Because I want to fix us. Gusto kong ayusin natin to, Maricar. Napabitaw ako kay Brian dahil sa sinabi niya. Fix us? Are you insane? Hindi na tayo maaayos, Brian. You are engaged with my cousin. I don't love her. Katwiran niya. Alam mong hindi papayag si tita. Mahal na mahal niya si Arabelle kaya hindi yun papayag na saktan mo ang anak niya. Lalo na't involve ako. My cousin loves you too, Brian. Alam mong may magagawa ako, Maricar. Kayang-kaya kong labanan ng tita mo. Just be with me. Nangungusap ang mga mata niya. I'm sorry, Brian, but I can't. Kung nagawa kaming sirain ni tita noon, hindi malabong masira niya ulit kami ngayon. Lalo na't hindi lamang ako o si Brian ang pwedeng i-involve ni tita. Nariyan na rin sa usapan si Selena. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Maricar, alam kong mahal mo pa rin ako, pero tinitigasan mo lang ang puso mo. Aniya, natila ba siguradong sigurado siya sa nararamdaman ko? You are dreaming, Brian. I don't love you anymore. I can't be with you cause it wasn't you anymore. Itinuro kong kaliwang dibdib ko kung nasaan ang puso ko. Hindi na ikaw ang itinitibok nito. I lied. Naramdaman ko na lamang ang unti-unting pagbitaw ni Brian sa mga kamay ko. Dahan-dahan siyang tumayo, kasabay noon ay ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha niya bago siya tuluyang tumalikod sa akin at naglakad palabas ng kwarto ni Amanda. I'm sorry, Brian. I'm doing this for our daughter. Kung kinakailangan kong isakripisyo ang pagmamahal ko para sa'yo, para lang sa kaligtasan ng anak natin, then I will do it over and over again. Saktong alas 5 nang umuwi ako sa bahay. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan para siguraduhin hindi ako makikita ni Selena. Lalo na't narito pa rin ang mga pasa sa mukha ko. Mama! Ganun na lamang ang gulat ko nang si Selena kaagad ang sumalubong sa akin pagkabukas na pagkabukas ko ng pinto. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa labis na pagkagulat. Mama! What happened to you? Nagsimula nang gumuhit ang labis na pag-aalala sa mukha ng anak ko. Mama, what's this? Where did you get these bruises? Mama! Hindi ko na alam kung paano ko siya sasagutin dahil nagsimula nang mangilid ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Bata pa lang siya pero alam na niya ang mga bagay-bagay. Baby, calm down, okay? Mama's fine. Pagpapakalma ko sa kanya. Ngunit umiling lamang siya habang tuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Is this the reason why you didn't get home last night? Who did this, Mama? Why did you let them hurt you like this, Mama? Mama, why? Dahan-dahan kong hinawakan ang pisngi niya para kumalma siya sa kanyang pag-iyak. Niyakap ko rin siya na mahigpit dahil alam kong nag-aalala siya para sa akin. Mabuti na lamang at tumahan siya. Ngunit yung pag-aalala ay mababakas pa rin sa mga mata niya. Baby, I'm sorry, okay? Don't worry. Next time mag-iingat na si Mama para hindi ka na nag-aalala. Nakangiti kong sabi habang nakayaka pa rin sa kanya. Ayoko pong may nanakit sa inyo, Mama. Love na love ko po kasi kayo eh. Kaya promise niyo po sa akin na wala na ulit mananakit sa inyo, Mama. Humihikbi niyang sabi. Bumitiw ako sa pagkakayakap sa kanya at hinarap ko siya sa akin. Promise, baby. Nakangiti kong sabi. Napangiti naman siya dahil doon. Baby, what are you doing?
Natatawa kong sabi nang bigla niya akong halik-halikan sa mukha. Namiss po kita, Moma. Tsaka para po kaagad maghil yung mga pasanyo. Di ba po sabi niyo nakakagaling ang cases ko? Cute niyang sabi na ikinangiti ko. You are so sweet. Nangingiti kong sinabi bago ko pinisil ang ilong niya. It's already 8 PM in the evening. Tulog na si Selena pero hindi pa rin ito dinadalaw ng antok. Selena ay nasa ibaba pa, nanonood ng teleseryeng inaabangan niya gabi-gabi. Bumangon ako para magtimpla ng gatas sa ibaba. Buti na lang, gising pa pala kayo ate. May naghahanap sa inyo pero hindi ko po pinapasok. Akala ko po kasi tulog na kayo. Kaagad na bungad sa akin Lina pagbaba ko. Sino raw? Takang tanong ko. Dominic Morales daw po, sagot niya. Dali-dali akong sumilip sa bintana. Si Dom nga ang nasa labas. I opened the door and called him. Dom, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Sunod-sunod kong tanong sa kanya. For you. Nakangiti niyang inabot sa akin ng isang bouquet ng kulay pulang rosas. Wala akong alam sa paborito mong bulaklak. Pero sabi ng nagtitinda niyan sa flower shop, magugustuhan mo raw to, kaya itong binili ko. Saglit siyang nagkamot sa batok niya. Senyales na nahihiya siya dahil baka iniisip niya na hindi ko ito magugustuhan. Para saan to? Tanong ko habang bahagyang nakalayo sa akin ang bulaklak. Ayokong ma-disappoint sa akin si Dom, kaya iniiwasan kong malanghap ang amoy nito. Eh, hindi mo ba nagustuhan? Takang tanong niya. Hindi naman, nagustuhan ko naman siya. Sunod-sunod na paghatching ang ginawa ko, dahilan para maitapon ko ang bulaklak na bigay ni Dom. I'm sorry Dom, ano kasi, allergic kasi ako sa mga bulaklak eh, sorry. Paulit-ulit kong paghingi sa kanya ng tawad. Bahagya siyang tumawa at dalidaling pinulot ang aksidente kong naitapon na bulaklak. It's okay. Dismayado sa sarili niyang sabi. Pasok ka. Pag-anyaya ko sa kanya sa loob. Hindi na Maricar, ayos na ako dito. Tumango ako sa sinabi niya. So again, para saan yung bulaklak? Gusto sana kitang ligawan. Walang bahid ng pag-aanilangan niyang sinabi. Yes, I heard his confession about what he felt for me, but I am not expecting him to court me. Dom, tawag ko sa atensyon niya. Seryoso siyang tumingin sa akin na tila naghihintay ng nais kong sabihin. Ano kasi? Are you rejecting me already? Oh come on Maricar, not now. Natatawa niyang sabi, pero sa kabila noon ay ang itinatago niyang sakit. I'm sorry. Yumuko ako. Nagulat na lamang ako na makita ko siyang tumatawa. Yung tawang natural at walang bahid ng kahit anong sakit. Actually, I'm expecting this, so don't be sorry. Seryoso niyang sabi. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. I am a friend, Maricar, so don't hesitate, okay? Napangiti ako sa sinabi niya. I am happy for having friends like him and Amanda. Sila ang mga taong minsan ko lamang nakilala, pero kaagad kong nakapalagayan ng loob. Sa kabila ng pagsubok na kinakaharap ko ngayon, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil sa pagkakaroon ko ng mga kaibigang may busilak na puso. Thank you. Nakangiti kong sabi sa kanya bago ko sila niyakap ng mahigpit. Yakap kaibigan iyon. You are always welcome, Maricar. He smiled. Sige, mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Ano niya? Saan naman? Kay Amanda ba? Pang-aasar ko. Bahagya siyang tumawa. Pagkatapos ay umiling-iling. She hates me. Natatawa nitong sabi. Sus, maniwala ka doon. Isang malakas lang na tawang isinagot sa akin ni Dom bago siya tuluyang umalis. Ilang minuto bago siya umalis, nagpasya na rin akong pumasok na sa loob. Gumagabi na rin kasi, baka magising din si Selena kapag naramdaman niyang wala ako roon. Maricar! Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko dahil sa boses na iyon. Nang lingunin ko siya, tila pinipigang dibdib ko sa sakit na nakikita ko sa mga mata ni Brian. Si Morales na ba? Punong-puno ng sakit ang boses niya. Pero ganun pa man, hindi ko siya sinagot sa tanong niya.
Hinayaan ko siyang isipin kung anong gusto niyang isipin. So, it's him? Pagak siyang tumawa bago dahan-dahang lumuhod sa harapan ko. Magkahalong awa at gulat ang naramdaman ko nang gawin niya iyon. Maricar, please! Kinuha niya ang kamay ko at tinapat iyon sa kinaroroonan ng puso niya. Ikaw lang ang babaeng nagpapatibok at patuloy na magpapatibok nito. Please, give me another chance to show you how much I needed you and I love you. Nakikiusap at nagsusumamo siya. Please, just once, Maricar. Please? He is not showing any tears, but I felt it that he is crying inside. He pleaded again and again. Pero tila bingi na ako sa dami ng problemang iniisip ko ngayon. Gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit kapag ginawa ko iyon, pareho lamang kaming masasaktan. At ang mas masakla pa, pwedeng madamay ang anak namin. I'm sorry, Brian. Pero muli ay uulitin ko sa iyo na hindi na ikaw ang mahal ko. Matapos kong sabihin yon, marahas kong binawi sa kanya ang kamay ko at walang pag-aaninlangan akong pumasok sa loob ng bahay ko. Wala akong pakialam kung maiwan ko siyang nakaluhod pa rin sa harap ng pintuan. Basta ayoko na. It's been 2 weeks since Brian and I last talked. Mula noon, wala na ako naging balita pa sa kanya. Maliban sa sinabi ni Amanda na nasa ibang bansa ito, kasama si Arabel at Tita Letty. I also heard that their wedding was on last week of October, which is sa susunod na linggo na yon. Well, I'm happy for them. Wala yun sa akin dahil masaya naman ako at kontento sa anak kong si Selena. She is much better compared with anything else. Hindi na rin ako ginulo ni Tita Letty, marahil dahil iyon sa pinagbigyan ko siya sa kanyang nais na layuan ko si Brian para kay Arabel. Today is Selena's 6th birthday. We were celebrating her birthday in Jollibee, sa paborito niyang kainan. Mama! Kakalabas na lang ng kwarto kasama ang ate Lina niya. She is wearing a Barbie dress. I bought her dress 3 days ago at the mall. She loves Barbie so much, that is why she is happy wearing it. Baby! I greeted her back and then kissed her on her cheeks and nose. Baby, are you okay? Tanong ko sa kanya nang may mapansin na naman akong panibagong pasa sa balat niya. Halos araw-araw na ata ang pagkakaroon niya ng pasa. She also looks pale. Tila nanghihina rin siya. Yes, Mama, I'm okay po. Sweet niyang tugon. Ngunit hindi ako mapakali. She doesn't even look fine for me. Hindi bale. After we celebrate her birthday, idadaan ko siya sa center para ipa-check up. Bago kami tumuloy sa Jollibee, dinaanan muna namin ang pinasadya kong cake para sa kanya. Siyempre, Barbie cake yon. Nang makaupo na kami at nakapag-order na ako, sinimulan ko ng ayusin ang cake niya. Sinindahan ko ang kandilang kasabay ng cake at tinusok iyon sa ibabaw ng cake ni Selena. Pagkatapos, kinantahan namin siya ng ate Lina niya. Happy birthday, baby! Happy birthday, baby! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Selena! Magkasabay naming kanta ni Lina. Todong ngiti lang siya habang umaawit kami ng ate Lina niya. Happy birthday, baby! I greeted her sweetly. Thank you, Mama! Happy birthday, Selena! Bati ng ate Lina niya. Thank you, ate! Wishing time! Excited kong sabi. Na-excited din siya dahil loon sa hindi mapaliwanag ng ngiti niya. She started closing her eyes and then says her wish. First of all, bago ko po sabihin ang wishes ko, gusto ko lang po sana mag-thank you sa inyo, Papa God. Kasi po, nilet niyo po ako mag-celebrate ng another year dito sa Earth. Thank you din po kasi kasama ko ang mama ko at ang ate Lina ko. Nakapikit pa rin siya habang sinasabi ang mga salitang labis na tumatago sa puso ko. Papa God, ito po yung unang wish ko. Wish ko po na sana sa susunod kong birthday, if ever po ilet niyo ako ulit mag-birthday ng isa pang taon, sana po kasama ko na yung dada ko. Gustong gusto ko na po kasi talaga siyang ma-meet eh. Nagkatinginan kami ni Lina dahil sa unang wish ni Selena. Second, Papa God,
Sana po bago niyo po ako kunin, magkaroon po muna kami ng family bonding nila Mama at Dada. I was hopeless of removing Brian in my life. Selena is longing for him, and as a mother, I want her to have her Dada. But how can I do that? Mama and Dada already married? Saglit niyang dinilat ang kanyang mga mata at tinanong sa akin ang katanungang nagpalaki sa aking mga mata. Why did you ask that? Just answer me, Mama. Nakapout niyang sabi. Hindi eh. Sagot ko, na ikinatuwa niya. Yes! Halos pasigaw niyang sabi iyon. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago ipinagpatuloy ang pag-i-wish niya. Papa God, sana rin po maging flower girl ako sa wedding ng Mama at Daddy ko. Please po. Thank you. Matapos niyang sabihin yon, nakangiti niyang minulat ang kanyang mga mata. Yun lang po ang mga wishes ko, Mama. Sabi niya at saka hinipan ang kandila. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga narinig kong wishes ng anak ko o ano. But since it is her day, minabuti ko na lamang na panandali ang isang tabi ang isiping bumabagabag sa akin ngayon. Tara, kain na tayo? Okay po. Napatigil ako dahil tila hinihingal si Selena. Hindi siya makahinga ng maayos. Baby, okay ka lang? Ngumiti siya at tumango lamang sa akin. Ngunit kasabay ng pagtango niya ang unti-unting pagkawala ng malay niya dahilan ng pagkataranta ko. Selena! Tanging nasigaw ko na lamang. Kasama si Selena, mabilis naming dilala sa pinakamalapit na ospital si Selena. Kamusta ang anak ko, Dok? Nanginginig ang buong katawan ko, kaya boses ko ay apektado nito. I was shivering when I asked the doctor who take care of Selena. Ito ang unang pagkakataon na nagkasakit ang anak ko. Kaya naman ganoon na lamang ang takot ko na naramdaman kanina habang nasa Jollibee kami. Ni hindi man lamang nakakain ang anak ko dahil sa biglaan niyang pagkahimatay. Nasa pamilya niyo ba ang pagkakaroon ng blood disease? Mahinahong tanong ng doktor. Umiling ako dahil wala naman akong natatanda ang may pamilya kung mayroong sakit sa dugo. Wala naman po, Dok. Bakit niyo po natanong? Kalmado, ngunit may bahid pa rin ang panganginig ang boses ko. I'm sorry to tell you this, but your daughter is positive with cancer. Sunod-sunod na nagsibagsakan ng mga luha ko. I can't believe this! Bakit ang anak ko pa? No, nagkakamali lang siguro kayo, Dok eh, hindi ba po? Please tell me that it is not true, na nagkakamali lang kayo. Sigaw ko sa kanya. Halos yugyugin ko ang buong katawan niya para bawiin niya ang sinabi niya. Imposible! Paano nagka-cancer ang anak ko, ha? She is suffering acute lymphocytic leukemia. It's a blood cancer, Mrs. Dagdag niya pa na lalong nagpaiyak sa akin ng malakas. Halos maglumpasay na ako sa sahig para lamang ipabawi sa kanya ang maling balitang ibinalita niya sa akin. Ngunit ayaw niya talaga itong bawiin. Miss Chavez, calm down. Her disease is curable. Maaari pa naman itong magamot. Sa anong paraan, Dok? Kimo? Dok, masyado pang bata ang anak ko. Iyak kong sigaw sa kanya. Yun lang ang paraan. I'm sorry. Pagkaalis ng doktor, nangihina akong napaupo sa sahig. Lena was just there at my side para alalayan ako. Pero hindi iyon sapat sa panghihinang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung ano nagawa kong kasalanan para danasin ko ang hirap na ito. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ang anak ko pa? Pwede namang ako na lang, hindi ba? Ako na lamang sana. Wag lang ang anak ko. Napakasakit at napakahirap itong balita para sa akin. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang kaarawan mismo ng anak ko? Sana ako na lang. Masyadong bata pang anak ko para pahirapan ng ganito. She is too young for this kind of suffering. Bakit ang daya-daya palagi sa akin ng mundo? Nandito ako ngayon sa mansyon ng mga Buhares para kausapin si Brian. Araw ng kasal nila ngayon, ngunit wala akong pakialam doon. Ang akin lang ngayon ay ang magpapasaya ng sa anak ko. It's been a week since I found out that she is suffering a blood cancer. Bawat araw nagdaan, tila isang matalim na punyal na unti-unting tinatarak sa aking puso. Napakasakit na makita ang mismong mga mata mo yung kalagayan at paghihirap ng anak mo. Kung pwede ko lang akuin ang sakit na nararamdaman ni Selena, sana ginawa ko na.
Each day was a torture for me, seeing my beloved daughter enduring her pain. At bilang ina, ayokong magpaka-selfish, lalo na ngayon. Gusto kong tuparin ang mga wishes niya. Gusto kong maging masaya ang anak ko. Gusto kong lumaban siya. Kahit hindi na para sa akin, kundi para sa sarili niya. Oh my God! Maricar! Si Amanda, nakagad akong sinalubong ng mahigpit na yakap. Halos isang linggo din kaming hindi nag-usap dahil sa pagiging abala ko sa pagbabantay kay Selena. What happened to you? Isang linggo kang walang pakiramdam. Nag-aalalang tanong niya. Magsisimula na ba yung kasal? Pag-iiba ko sa usapan. Hindi pa naman, may isang oras pa. Bakit? She asked. Can I talk to Brian? Gumuhit ang mga katanungan sa mata ni Amanda. Ngunit wala na akong panahon para pansinin at sagutin ang mga iyon. Sure, nasa kwarto niya siya. Sagot nito. Pwede mo ba akong samahan? Mabilis siya tumango at naunang maglakad sa akin. Sa ikalawang palapag lamang naman siya ng kwarto niya, kaya madali naming narating iyon. Maiwan na kita rito ha? Kailangan ko nang pumunta ng simbahan. Ani Amanda. Tumango na lamang ako sa kanya. Tatlong magkakasunod na buntong hininga ang pinakawalan ko muna bago ako tuloy ang nagpasyang buksan ang pintuang tinuro ni Amanda. Nasa loob nga si Brian. Nakabihis na siya at inaayos niya na lamang ang relong suot niya. Sunod niyang inayos ay ang necktie ng tuxedo suot niya. Brian? Mahina akong tawag sa pangalan niya. Dahan-dahan siyang humarap sa gawi ko. Gulat na gulat siya na makita ko nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya. Ang gwapo-gwapo niya. Dagdagan pa ng seryoso at maamong mukha niya. Ngunit alam kong huli na. Dahil kahit kailan, hindi-hindi na magiging kami. Sapagkat siya ay ikakasal na. What are you doing here? Malamig niyang tanong. Nanatili ako nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Kahit na naglalakad na siya ngayon, patungo ang gawi ko. Dahan-dahan niyang sinarado ang pintuan ng kwarto niya. Pagkatapos ay muling humarap sa akin. I'm asking you, Maricar. What are you doing here? May bahid na ng inis ang boses niya. Nagsimula ng manginig ang katawan ko. Sunod-sunod na rin ang pagsibagsakan ng mga luha ko. Can I borrow you for a while? Pigil ang luhang tanong ko sa kanya. What? Brian, I badly needed you. Please, come with me. Nangungusap ang mga mata ko. Bakit ko naman gagawin yun? Sarkastiko niyang tanong. Saglit kong pinigilan ng pag-iyak ko para makapagsalita ng maayos. Please, Brian, kahit ilang minuto lang. May isang oras ka pa naman, hindi ba? Please? Pagmamakaawa ko. Bakit nga? Halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang sumigaw siya. Please! Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang yakapin niya ako ng mahigpit. I thought you were answering me because I realized how much I needed and love you. Natatawa niyang sabi bago dahan-dahang pinahid ang mga luhang bumabasa sa pisngi ko. Stop crying, okay? Muli niya akong niyakap ng mahigpit. I knew it, Maricar. Alam kong mahal mo pa rin ako. Masaya akong narito ka. What do you mean? I ask. Sa tingin mo ba, papayag akong maikasal sa pinsan mo at hindi sa'yo? Of course not. Buong buhay ko, pinangako ko sa'yo at sa sarili ko na ikaw lang ang babaeng papakasalan ko. Malambing niyang sabi, nagpabilis ng tibok ng puso ko. Pero bakit ka nakabihis? Pagtatanong ko. San tayo pupunta? Pag-iiba niya ng usapan. May ipapakilala ko sa'yo. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Umalis kami ng mansyon ni Brian gamit ang sasakyan niya. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasan ang hindi makaramdam ng labis na kaba. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pagpapakilala sa kanya mamaya sa anak namin. Sa sobrang kabang nararamdaman ko, pinagpapawisan na ako ngayon kahit na sobrang lamig sa loob ng kotse ni Brian. Sa ngayon, ayoko na munang isipin ang problema ko kay Tita Letty dahil sigurado akong hindi yun makakapayag na hindi matuloy ang kasal ni Arabel at Brian. Bakit tayo nasa ospital? Kunot noong tanong niya. I remained silent and did not bother to answer his question. Pagkababa namin ng sasakyan niya, nagmamadali ako naglakad patungong entrance ng ospital
kung saan naka-confine si Selena. Kanina ka pa kinakabahan, kinakabahan din tuloy ako. Napalingon ako kay Brian nang kuhanin niyang kamay ko at marahang pinisil iyon. Tila na kuryente ako sa kakaibang boltaheng naramdaman ko sa biglaang paghawak niya sa kamay ko. Gustuhin ko mang umiti ngayon dahil sa kabila ng maraming taon, naroon pa rin ang kakaibang damdamin ko tuwing hinahawakan ni Brian ang kamay ko. It stays the same, kagaya ng magkasintahin pa kami. Ate, mabuti na lamang po at dumating na kayo. Gising na po si Selena. Kaagad na bungad sa akin ni Lina. Biglang bumilis ang kalabog ng dibdib ko. Mabilis akong pumasok sa kwarto ni Selena. Mama, saan po kayo galing? Hinang-hinang tanong ng anak ko na nagpakurot na naman sa puso ko. Mabilis na nagsitulo ang mga luha ko. I cannot talk clearly because of the emotions I have right now. Magkakahalong sakit, kaba at awa ang nararamdaman ko ngayon. Baby, kinuha ko ang kamay ng anak ko at hinalikan muna yon. Kapag ba na-meet mo ang dada mo, promise mo ba kay Mama na magpapagaling ka na? Umiiyak kong tanong sa kanya. Opo, Mama. Gusto ko rin po kasing gumaling kasi gusto ko pa po kayo makasama ng matagal. I promise that I will never leave you, Mama. She smiled weakly. Sapat nang marinig ko mga salitang magpapatibay din sa akin. Masaya akong lumalaban ng anak ko. Baby, dito ka lang ha? May susunduin lang si Mama sa labas. Wait mo si Mama, okay? Sunod-sunod siyang tumango. Brian! Nginitian ako ni Brian nang tawagin ko siya. Hinawakan ko rin ang kamay niya para hindi siya mabigla sa sasabihin ko. Pasok tayo. Sumunod naman siyang pumasok sa akin sa kwarto ni Selena. Ayokong tingnan ang reaksyon ni Brian dahil natatakot ako sa kanyang pwedeng maging reaksyon. Mama, who is him? Tukoy ni Selena kay Brian. Doon ko nilakasan ang loob ko para ibaling ang tingin ko kay Brian. Titig na titig siya kay Selena. Kita ko rin ang napakaraming katanungan sa mga mata niya. Ngunit ganun pa man, nanatili siyang hindi umiimik. Marahil hinihintay niya sa akin mismo manggaling ang nais niyang marinig. Umupo ako sa tabi ng kama ni Selena at kinuha ko ang kamay niya. Baby, di ba matagal mo nang hinahanap at tinatanong si Mama tungkol kay Dada? Sagana ang mga luhang nangilid na naman sa mga mata ko. Nakatingin lang sa Selena sa mga mata ko. Kagaya ni Brian, naghihintay din siya ng sunod kong sasabihin. Baby, anak, I would like you to meet your dada. Dada? Humihikbing tawag niya kay Brian. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Pagkatapos ay buong puso kong hinarap muli si Brian. Tahimik na nakatuon ang tingin niya sa anak ko. Parang hindi siya makapaniwala sa nalaman niya ngayon. Kasabay nun ay ang pangilid ng mga luha niya. Brian, I'm sorry kung hindi ko kaagad sinabi. Hindi ko pa man nasasabi sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin, bigla niya na lamang ako niyakap ng higpit at hinaggan sa noo. Pagkatapos ng ginawa niya, nanginginig siyang lumapit kay Selena. Kinuha niya ang kamay ng anak ko at hinalikan iyon. Baby? Nakangiti ngunit umiiyak niyang tawag sa anak namin. Dada? Dada! Nagulat ako sa biglang pagbangon ni Selena at binigyan ng mahigpit na yakap ang dada niya. Ginantihan naman kaagad ito ni Brian ng mas mahigpit pang yakap. Labis na tuwa ang nararamdaman ko ngayon habang masaya kong pinapanood ang mag-ama ko. Sorry kung naniwala kaagad ako sa nalaman ko noon. Ang buong akala ko kasi talaga pina-abort mong anak natin. Mababakas ang labis na pagsisisi sa boses at mga mata ni Brian nang sabihin niya mga katagang iyon. Bumuntong hiniya ko at tinuon ang aking buong atensyon kay Brian. Hindi ito ang tamang lugar at oras para pag-usapan natin ang tungkol sa bagay na yan, Brian. Seryoso kong tugon sa sinabi niya. Tumango na lamang siya sa sinabi ko. Ang dami namin kailangang pag-usapan tungkol sa nakaraan namin. Ngunit palagay ko, hindi pa ito ang tamang oras. Nasa ospital pa rin kasi kami at inaagapan ang pagpapagaling ni Selena. Mahimbing siyang natutulog ngayon habang nasa paanan kami ni Brian ng higaan niya. Mula kanina, hindi na inalis ni Brian ang atensyon niya kay Selena.
Ganito pa lang pakiramdam kapag nakikita mong masayang dalawang tayong importante sa buhay mo. Hindi mo pa rin ba sasagutin ang tawag ni Arabel? Natutulog na rin naman si Serena eh. It's okay, Brian. Sagutin mo na muna. Sabi ko sa kanya. Kanina pa kasi paulit-ulit na nagri-ring ang phone niya. Ngunit tila wala siyang balak na sagutin iyon. It wasn't important compared to this moment, Maricar. Mas importante itong oras na to. Ngayon, kesa sa oras na gugugulin ko, masagot lamang ang walang kwentang tawag ni Arabel. Besides, the wedding is already off. Seryoso niyang sabi na ikinatang ako. Pero kilala mo sila, Brian. Lalo na si Tita Leti. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Kaagad akong niyakap ni Brian. Kagaya ng sinabi ko sa iyo nakaraan, kaya kitang protektahan. Kayo ng anak natin. Kaya huwag ka nang mag-alala. Malambing niyang sabi bago ako hinalikan sa noo. Pero natatakot pa rin ako, Brian. Hindi ko alam, pero hindi pa rin mapanatag ang loob ko. Alam ko at ramdam kong kaya kaming protektahan ni Brian. Ngunit hindi ko may paliwanag itong takot na nararamdaman ko sa puso ko. Hindi ko alam kung para saan itong takot na bumabalot sa akin ngayon. Imbes na sagutin pa ako ni Brian, muli niya na lamang ako niyakap ng mahigpit. Sa pamamagitan ng mga yakap niya, unti-unting napapawi ang takot sa akin. Yung takot na nararamdaman ko para sa amin ng anak ko. Brian? Bumitiw siya sa pagkakayakap sa akin at nakangiting binaling ang tingin niya sa akin. Pwedeng ikaw munang magbantay kay Serena. Kailangan ko lang kasing umuwi para kumuha ng damit namin ni Selena. Bakit ikaw pa? Pwede mo namang utusan na lang yung kasama mo, hindi ba? Aniya. Umiling ako dahil hindi pwede si Lina. Napauwi ko na kasi ito para magpahinga. Sinubukan ko rin kasi siyang tawagan kanina, pero hindi ito sumasagot. Siguro dahil nakatulog na ito. Magdamag din kasi siyang gising kagabi dahil siya muna ang pinagbantay ko kay Selena habang nag-iisip ako kung anong pwede kong gawin. Hindi pwede. Pinagpahinga ko rin muna yung bata. Sagot ko. Nakuha niya naman ang punto ko. Kaya sa huli, pumayag din si Brian na umuwi muna ako ng bahay. Sige, basta mag-iingat ka, okay? Don't worry, pasasamahan kita sa mga tauhan ko. Okay. Habang nasa biyahe, bigla ko na namang naramdaman ang takot at kaba sa dibdib ko. Patay! Nagulat ako nang biglang huminto ang sasakyan. Nakasakay kami ngayon sa itim na SUV kung saan kasama ko ang apat sa mga tauhan ni Brian. May problema ba? Pagtataka ko. Walang sumagot sa kanila. Bagkos, dali-dali silang bumaba ng sasakyan. Nasiraan po tayo, ma'am. Po? Paano yan? Kailangan ko makabalik agad ng ospital. Sorry po, ma'am. Alam kong hindi naman nila sinasadya itong pagkasira ng sasakyan. Kaya wala akong karapatan na magalit sa kanila. Ayos lang, hindi bali. Malapit na lang naman dito yung apartment ko. Sasakay na lang ako ng tricycle. Ani ko sa kanila. Samahan na po kayo namin. Pagbabolontary ng tatlo. Mabilis akong umiling sa kanila. Mas makakabuti kung dumito na lamang sila para mapadali ang pag-aayos nila ng sasakyan. Wag na, dito na lang kayo. Sandali lang naman ako sa bahay. Huwag rin kayong mag-alala dahil babalik din kagad ako rito pagkakuha ko ng mga gamit namin ni Selena. Nakangiti kong pahayag sa kanila. Hindi naman na sila nagpumilit pa. Bagkos, kaagad silang sumang-ayon sa nais ko. Kaagad akong sumakay ng tricycle patungo apartment na inuupahan ko. Nang makarating ako, dali-dali akong pumasok sa loob. Lina? Tawag ko kay Lina. Nakabukas kasi ang pintuan, kaya siguro naman gising na siya. Lina, narito ako para kumuha ng mga gamit namin ni Selena. Aalis din kaagad ako. Ani ko sa malakas na boses habang pumapanhik sa hagdanan. Nakakuha na lang ako ng mga gamit namin ni Selena, hindi ko pa rin naririnig ang presensya ni Lina. So, I decided to check her on her room. Lina! Kagad kong sigaw na makita ko siya nakagapos sa sariling kama niya. May panyuring nakatapal sa bibig niya, dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita. Nang akmang lalapitan ko na sana si Lina, para kalagan sa pagkakataling niya, ay si Arabel ang unang sumalubong sa akin. Halos umikot ang paningin ko dahil sa lakas ng pagkakasampal niya sa akin. How dare you!
Galit na galit niyang sigaw sa pagmumukha ko pagkatapos niya akong sampalin. Bakit mo nagawa sa akin to, Maricar, ha? Bakit mo inagaw sa akin si Brian? Bakit hindi mo siya pinarating sa mismong kasal namin? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang may inilabas na baril galing sa loob ng wedding dress na suot niya. Wala akong inagaw sa iyo, Arabel. Ani ko sa nanginginig na boses. Really? Kung wala, bakit hindi dumating si Brian sa kasal dapat namin kanina, ha? Dahil mas inuna kanyang puntahan? Kayo ng lintik mong anak. Ganun ba, Maricar? Napaatras ako nang itutok niya sa akin iyon. Nanginginig ang buong katawan ko. Ginawa kong pangharang ang dalawang kamay ko na posibleng bala na maaaring lumabas sa baril na nakatutok sa akin. Please, Arabel, ibaba mo yan. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ayoko pang mamatay, lalo na't may sakit pa ang anak ko. Kailangan ako ni Selena. Hindi pa ako pwedeng mawala para sa anak ko. Pag-usapan? Sige, total madali lang naman akong kausap, Maricar, eh. Ibigay mo sa akin si Brian at magpakalayo-layo ka. Malalim at seryoso niyang sabi. Yan lang ba? Sige, kung yan ang gusto mo. Sa'yo na si Brian, basta wala kang ibang idadamay dito. Naroon man ang takot ay minabuti ko pa rin magtapang-tapangan sa harap ni Arabel. What do you think of me, Maricar? Bobo? Alam ko namang kahit kusa mang ibigay sa akin si Brian, sayong-sayo pa rin siya. Kaya ganito na lang. What if patayin na lang kita ng tuluyan? What do you think, Maricar? She is crazy. Isang malakas sa putok ng baril ang nagpatulala sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lina! Ipinatok niya iyon kay Lina. Sunod ko na lamang na malayan ay ang pag-agos ng dugo sa semento. Hayop ka, Arabel! Anong ginawa mo kay Lina? Hayop ka! Sa huli, minabuti kong sugurin si Arabel para maagaw sa kanyang baril. Nagdagumpay akong kuhanin sa kanyang baril na yun. Pagkatapos ay sa kanya ko ito tinutok. Umalis ka na! Kung ayaw mong sayo ko iputok to! Galit na galit kong sigaw sa kanya. Labis-labis na pagkatakot na nakita ko sa mga mata niya dahil sa ginawa kong pagtutok ng baril sa kanya. Alis na! Muli kong sigaw. Kaagad siyang kumaripas ng takbo sa muling pagsigaw ko. Ngunit bago iyon, may sinabi pa siya na nagpalamig sa buong katawan ko. For your information, my dearest not blood-related cousin, hawak ng mommy at daddy ko ang anak mo. I tried to chase her, but it's too late. Nanginginig ang mga kamay kong nabitawan ng baril na hawak ko. Dali-dali kong kinalagan si Lina sa pagkakatali niya. Sinubukan ko rin i-check ang pulso niya. Nakahinga ako ng maluwag nang maramdaman kong may pulso pa siya. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Natataranta kong sabi bago ko siya inalalayang makalabas ng bahay. Ganun na lamang ang pasasalamat ko nang sa wakas dumating na ang apat na tauhan ni Brian. Naayos na rin ang sasakyan kaya kaagad kaming nakarating sa ospital. Bakit mo hinayaan? Brian! Galit at labis na pag-aalala ang nararamdaman ko ngayon para sa sarili at para sa anak ko. Nangako akong sasamahan ko siya at poprotektahan laban kanino man. Ngunit hindi ko inagawa dahil sa kababayaan ko. Mas inuna ko pang umuwi ng bahay kaysa manatili sa tabi ni Selena. I'm sorry, I fell asleep. Mahina niyang tugon. Kita ko rin na tila wala pa rin siya sa sarili niya. Wala akong ibang dapat sisihin dito kundi ang sarili ko. Napakawalang kwenta kong ina. Pero huwag kang mag-alala. Sinabi mo na yan kanina, Brian. Pero ano? May nagawa ka ba? Brian, may sakit yung anak natin. May sakit sa sarili na Brian. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko kaya nasigawan ko na si Brian. Gulong-gulo ako ngayon. Hindi ko alam kung anong uunahin ko sa dami ng problemang kinakaharap ko. Unang-una ay ang problema sa pagkamatay ng parents ko. Pangalawa, si Lina na binaril ni Arabel. At ito ngayon, ang pagkakuha ni Tita Leti kay Selena. I'm sorry. Sorry na naman? Ano bang nagawa ng lintik na sorry mong yan, Brian? May nabago ba? Frustrated kong sigaw sa kanya habang ginugulo ang buhok ko. I was really hopeless now. I don't know what to do anymore. Hintayin na lang natin ang tawag nila. Mahinang sabi niya.
Natigilan ako at nilingon siya. Really, Brian? Bakit parang wala lang sa'yo na kinuha nila sa Selena? Bakit, Brian? Hindi mo ba mahal yung anak natin? Sunod-sunod kong tanong na ikinagulat niya. Of course, I love our daughter. Kaya lahat gagawin ko para sa kanya. Kahit na ngayon ko lang siya nakilala, mahal na mahal ko na kaagad siya, Maricar. Kaya sana naman, huwag mong kinukustyon ang pagmamahal ko para sa kanya. Natauhan ako sa ginawang pagsigaw ni Brian. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa magkahalong emosyong nararamdaman ko. Napayuko na lamang ako dahil wala na akong ibang maisip. I'm sorry for shouting at you. I didn't mean it. Nagsusumamo niyang sabi. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko lamang na umagos sa mga luha ko. Niyakap niya ako na mahigpit at tinalikan sa noo. Let's go. Wala ako sa sariling sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta nakasunod lang ako sa kanya. Tila nagising ang diwa ko dahil sa malakas na pagring ng cellphone ko. Hello? Nanginginig ang boses kong bungad sa anong number na tumatawag sa akin. Maricar, my dear, how are you? Hinahanap mo na ba ang anak mo? Well, 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 she's in my hand, my dearest niece. Humalakak siya. Yung halakak na nakakainis. Kung pwede ko lang siyang saktan gamit ang cellphone ko, kanina ko pang ginawa. Walang hiya ka. Bakit mo dinamay ang anak ko rito? Napaka walang puso mo. Ano mang pilit kong tapangan ang boses ko dahil sa galit na nararamdaman ko sa kanya ngayon ay hindi ko magawa dahil pinalalambot ito ng pagmamahal ko sa anak ko. Namalayan ko na lamang na umiiyak na ako at nagmamakaawa sa tita Leti ko na ibalik na sa akin sa Selena. Kawawa ka naman! Aww! Pang-aasar niya na tila ba isa akong bata lamang. Ibalik mo siya sa akin! Sigaw ko. Pero sunod-sunod na halakak lamang ang isinagot niya sa akin. 500 million pesos, Maricar, kapalit ng buhay ng anak mo. Hindi ako nakapagsalita sa narinig ko. Kahit 1 milyon, wala ako. Saan naman kaya ako kukuha ng 500 million? Nababaliw na ba siya? Hindi lang yan. Gusto ko rin ang titulo ng kumpanyang pag-aari ng mga Buhares sa Palawan. Tell Brian to give me the documents of Heaven Island Resort in Palawan. And take note, nakapangalan dapat yon sa asawa ko. Naiintindihan mo ba, Maricar, my dear? Hayop ka! Hayop ka! Paulit-ulit kong sigaw sa kanya. Sige, ibigay mo sa amin ang eksaktong lokasyon mo at kung anong oras. Kalmadong sabi ni Brian na ikinagulat ko. Are you insane? Mahinang tanong ko sa kanya. Buhay ng anak natin ang kasalanan dito, Maricar. Napatangutango ako. Tama si Brian. Oops! Gusto ko ikaw lang, Maricar, ang pupunta sa akin. Ikaw mismo magdadala ng ransom na hinihingi ko. Dagdag niya na ikinatang ako. Fine! Malakas na sigaw ni Brian. Good! Then, we're fine. Si Tita Leti ang unang bumaba ng tawag. Saka lang ako nakahinga ng maluwag matapos ang usapan namin. Napatingin ako kay Brian nang kuhanin niya ang kamay ko. At marahang pinisil iyon. Everything is gonna be fine. Just trust him. Tinuro niyang imahe ni Papa God na nakasabit sa unahan ng kotse niya. Gustuhin ko mang umiti pabalik kay Brian ay hindi ko magawa. Nag-aalala ko para sa anak ko. Alam kong kaya niyang saktan ng anak ko dahil wala siyang sinasanto. Ngunit kagaya ng sinabi ni Brian, kailangan kong magtiwala. Kailangan kong lakasan ang loob ko na walang mangyayaring masama sa anak namin. Kay Selena. Para saan to? Naguguluhan kong tanong kay Brian matapos niya ako lagyan ng body camera. Trust me, you'll need it. He said with assurance on his eyes. Tumango na lamang ako at hindi na nagtanong pa. Natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak natin. Natigilan si Brian sa ginagawa niyang paghahanda ng iba pang mga gamit na kakailanganin namin sa pagpunta sa hideout ni na Tita Leti at ng asawa nitong mafia. Tita Leti already texted me their address at anytime pupunta na kami doon. Dito kami dumiretso sa mansyon ni na Brian. Walang tao sa mansyon kaya madali kaming nakapasok sa kwarto ni Brian. Wala kang dapat ikatakot, Maricar, dahil narito ako. Narito ako para sa anak natin at sinisiguro ko sa iyong walang mangyayaring masama kay Selena.
His eyes were convincing. Nakaramdam ako ng kaginhawaan sa mga sinabi niya. Ready? Tumango ako kay Brian nang tanungin niya ako. Then, let's go! Inawakan ako ni Brian sa kamay at patakbo kaming lumabas ng kwarto niya at bumaba ng hagdanan nila. I will promise you, after this, we will live our life to its fullest. Nakangiting sabi ni Brian nang tuluyan na kaming makalabas sa mansyon nila. Narito na kami ngayon sa kotse niya. Nakahanda na rin ang lahat ng hinihingi ni Tita Letty. Hindi ko rin maintindihan si Brian kung bakit tila wala lang sa kanya ang mga hinihinging ransom ni Tita Letty. It seems that it was just a piece of cake for him to do such things. Like, seriously? 500 million pesos and a document of his family business in Palawan? Kahit naguguluhan ako, minabuti ko na lamang na hindi na magtanong pa ng magtanong. Dahil tama si Brian. Mas mahalaga ang kaligtasan ng anak namin kaysa sa anumang bagay. Paano ka naman nakasisiguro na matatapos nga ito ngayon? Kunot noong tanong ko kay Brian. Nginitian niya lang ako at hinalikan ang kamay ko. Let's do it, together! He said and started the engine of his car. Kagaya ng napag-usapan namin ni Tita Letty, ako lang ang dapat napupunta sa sinabi niyang lugar. Kaya naman tinigil ni Brian ang sasakyan niya, ilang metro ang layo sa lumang gusari na natatanaw namin pareho ngayon. Unang nilabas ni Brian ang kulay itim na bag na naglalaman ng 500 million cash. Kasunod nun ay ang dokumentong hinihingi ni Tita Letty. Huwag mong ipapakita sa kanila na natatakot ka. Bili ni Brian bago niya pakawalan ng kamay ko. Tumango ako sa kanya. Dahil narito lang ako, Maricar. Nasa tabi mo lang ako. Nakangiti niyang sabi na nagpalakas ng loob ko. Thank you, Brian. Tinanguan niya lamang ako. Pagkatapos, sumenya siya na pumunta na ako. Bit-bit ang bag na naglalaman ng pera at brown envelope, lakas loob kong tinahak ang masukal na daan patungong lumang gusali. Nang makarating ako, tatlong mga armadong kalalakihan ang sumalubong sa akin. Persahan nilang kinuha sa kamay ko ang bag, pagkatapos ay sinilip ang laman nun. Tumangutango sila nang makumpirmang totoong pera nga ang laman nun. Sunod na hinablot nila sa kamay ko ay ang envelope na naglalaman ng dokumento ng Heaven Corp. Kagaya ng ginawa nila sa bag, sinilip nila ang laman nito. Dalhin na yan! Utos ng matabang lalaki sa matangkad na kasamahan niya. Rolando! Napaatras ako nang bigla akong hawakan sa magkabilang braso ng lalaking nagngangalang Rolando at persahan akong hinatak pasunod sa kanya. Ano ba? Pitiwan mo nga ako! Pagpapamiglas ko dahil nasasaktan ako sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Huwag nang maraming dada, sumunod ka na lang. Pasigaw niyang sabi sa akin at mas lalo niya pang nilakasan ang paghila sa akin pakiat sa lumang hagdanan na simento. Hatching ako ng hatching habang tinatahak namin ang purong alikabok na hagdanan. Nang makarating kami sa ikalawang palapag, malakas akong tinulak ng lintik na Rolando sa sahig. Ramdam kong paghapdi ng siko ko. Marahil nagasgas ito sa malakas ba naman na puwersa ng lalaki. Magkakasunod na palakpak ang nagpaangat ng ulo ko. There, I saw the devilish smile of my monster, Tita Letty. Kaagad gumuhit ang galit sa mga mata ko. Mabilis din akong tumayo para harapin siya. Oops, not so fast, my dear. Napasubsob ako sa semento matapos niya akong sipain ng akmang tatayo dapat ako. Damn! Napadura ako ng dugo dahil sa ginawa niya. Malakas na tawang pang demonyo ang pinakawala ni Tita Letty dahil sa nakikita niyang nasaktan ako sa ginawa niya. Bravo, Maricar! Bravo! Muli siyang tumawa. May pinagmanahan ka nga talaga, no? Dahil hindi ka kaagad ako nakatayo. Kaya si Tita Letty ang umupo para mapantayan ako. Marahas niyang iniharap ang mukha ko sa kanya. Matalim na tingin ang ipinukol ko sa kanya. Ngunit imbes na matakot, tinawanan niya lamang ako. Dapat na ba akong matakot sa klase ng mga tingin mo? Ha? Huh? Kawawa ka naman. Nagmana ka talaga sa nanay mong bobo. Sinong mag-aakala na may kagaya mo pa pala talagang uto-uto sa mundo? Nasaan ang anak ko? Kahit nananakit pa rin ang katawan ko, minabuti ko pa rin tumayo. Nagpapasalamat naman ako dahil nagawa kong tumayo at harapin si Tita Letty. Ang anak mo?
Kung nasaan? Ayun, baka namatay na yun sa bodega. Dahil sa sinabi niya, buong tapang at lakas ko siyang sinugod. Ngunit bago ko pa magawa yun, naharang na ako ng dalawa sa mga tauhan niya. Hayop ka talaga! Ano bang kasalanan namin sa'yo? Bakit mo ba ginagawa to? Pasigaw kong tanong sa kanya habang dumadaloy ang mga luha sa aking mga mata. Pagdating kay Selena, hindi ko maiwasan ang hindi maging emosyonal. Kasalanan? Ang dami niyong kasalanan sa akin, Maricar. Lalong-lalo ng nanay mo. Galit na sigaw ng tita sa akin. Ano bang nagawa sa'yo ng mama, ha? At totoo na ikaw ang dahilan ng pagkakaaksidente nila? Tila nadudurog ang puso ko ngayon. I was 7 years old that time. Linggo noon at kakagaling lang namin ang simbahan nang may bumangga sa aming malaking sasakyan. Yun lang ang naaalala ko nangyari. Pagkagising ko noon, kagad kong hinanap si mama at papa. Ngunit si lolo at lola ang bumungad sa akin. 7 years old lang ako nang maulila ako. Yun ang sabi ng lolo at lola ko. Sumabog daw ang sasakyan namin at tangi ako lamang ang nakaligtas. Even the investigators did not found the bodies of my parents sa kadahilan ng tinupok na raw ito ng apoy dahil sa matinding pagsabog. Madami, Maricar. Dahil mula nang dumating ang mama mo, bigla na lamang ako nabaliwala. Lahat ng dapat ay sa akin, biglang napunta sa mama mo. Galit na galit ako sa kanya. Napailing-iling ako sa mga sinabi niya. Malinaw na walang kasalanan ang mama ko. Bagkos, inggit ang pinagmumula ng matinding galit niya sa mama ko. It's because of jealousy, tita. You are just being jealous with mama. That's why. Pak! Shut up! Malakas na sampal ang nagpatigil sa akin sa pagsasalita. Whatever, Maricar. Tumawa siya ng malakas. Nababaliw na siya. Oo, pinapatay ko ang mama at papa mo. Dapat nga kasali ka dun eh. Sayang, kasi nabuhay ka. Sayang at hindi mo naranasan kung paano unti-unting kainin ng apoy ang katawan mo. Sayang! Para siyang baliw habang sinasabi yon. I can't believe her. Hindi ako makapaniwala na dahil lamang sa inggit at selos niya kay mama, magagawa niyang bagay na iyon. Akala ko matatapos ng galit ko sa mama mo. Not until nalaman ko na nakaligtas ka. Dahil doon, naisipan kong kupkupin ka. Ngunit hindi para alagaan, kundi para mas lalong pahirapan. Muli siyang tumawa na parang baliw. You are a monster. Wala kang puso. Wala kang kwenta. Magbabayad ka. Pagbabayaran mong lahat ng ito. Muli kong sigaw sa kanya. Ngunit tila bali wala lamang iyon sa kanya. Hoy, kayong dalawa, hawakan nyo nga yan. Utos niya sa dalawang tauhan niya. Kaagad naman siyang sinugod ng mga ito. Ano ba? Pitawan nyo nga ako. Pilit kong iwinawaklit ang apat na kamay na nakahawak sa magkabilang braso ko. Ngunit bali wala din iyon sa kanila. Actually, hindi mo naman dapat nararanasan na tumarikar eh. Kung hindi ka na lang sana bumalik dito sa Maynila, edi sana masaya pa rin kayo nagsama ng anak mo. Bobo ka rin kasi. Napailing-iling siya. Ilabas mo ang anak ko. Sigaw ko sa kanya. Honey, yung anak niya raw. Bigla niyang sigaw sa isang silid. Mula doon, lumabas ang isang may katandaan ng lalaki. It is Tito Argo. Wala sa atin, honey eh. Mapang-asar na sagot ng lalaki. Ay, wala ba? Eh bakit may dalang ransom tong bobo kong pamangkin? Tumawa siya. Dahil bobo nga, di ba? Dumoble ang lakas ng tawanan sa buong gusali dahil sa kanila. Hais, nakuha na natin ang gusto natin, honey. Patayin mo na yan. Nguso ni tita sa gawi ko. Dismayado ako sa mga narinig ko. Niloko nila ako. Wala sa kanila ang anak ko. Biglang binunot ni Tito Argo ang kanyang baril at itinutok iyon sa akin. Wala na akong lakas para lumaban. Marahil ay katapusan ko na nga ito. Nagpadalos-dalos ako sa mga desisyon ko. Napapikit na lamang ako. Hinintay ang pagtama ng bala ng baril sa katawan ko. Put your gun down, Argo! Bigla ako nabuhay ng loob nang marinig ko ang boses ni Brian. What the hell? Natatarantang sabi ni tita na makita niya mga armadong pulis na nakapaligid na ngayon sa kanila. Galit na galit ang mga tingin na ipinukol sa akin ni tita. I told you,
Magbabayad ka! Matigas kong sinabi bago ko nilabas ang hidden body camera na nasa katawan ko. Mabulok ka ngayon sa kulungan! Muli kong sinabi sa kanya. Arabel! Tulungan mo kami ng dad mo! Pagmamakaawa ni Tita Leti kay Arabel na ngayon ay kasama ng mga pulis. Sinimulan na ring lagyan ng posas ang mga kamay nila Tita at Tito Argo. Are you okay? Si Brian, nalabis ang pag-aalala sa mukha. Ayos lang ako. Ngumiti ako sa kanya. Mama! Napakasarap sa tenga ng boses na iyon. Dahan-dahan akong napalingon sa pinanggalingan ng boses ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko kung sinong kasama niya. Bigla na lang nagsibagsakan ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ako makagalaw. Nanatili lamang ako sa kinatatayuan ko. Mama? Papa? Patanong at sobrang hina ng boses kong iyon. Mama! Papa! Ulit kong tawag sa kanila. Nakatingin lang sila sa akin at paunti-unti pagguhit ng ngiti sa mga labi nila. Selena? Nangungusap ang mga mata niya habang nakangiti sa akin. Halos patakbo kong hinakba ang kinaroroonan nila para bigyan sila ng mahigpit na yakap. Ngunit bago ko pa man sila mapuntahan, ay isang makisig na bisig ang pumigil sa akin. Nang lingunin ko ito, ang nagsusumamang mga mata ni Brian ang nakita ko. He is stopping me from reaching my parents and daughter. Tila ba ayaw niya akong lumapit sa kanila? Maricar, I'm here! Pabulong ang pagkakasabi noon ni Brian. Muli kong ibinalik ang tuon ko sa kinaroroonan ni Mama at Papa, maging ng anak ko. Ngunit nang lumingon ako kung nasaan sila, kanina, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko dahil isang delikadong lugar iyon na kung saan isang maling galaw mo lang ay pwede kang mahulog at wala na sila doon. Brian, nakita mo ba sila Mama? Si Papa at si Rina? Tila wala sa sarili kong tanong kay Brian. Hindi umimik si Brian, bagkos hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Brian, nandito sila! Ngumiti sila sa akin! Nagagal akong pagbabalita kay Brian habang tinuturo ko sa kanya kung saan ko sila nakita kanina. Akala ko matutuwa siya sa sinabi ko, pero bigla na lamang bumuhos ang mga luha sa mata ni Brian. Napalapit tuloy ako sa kanya para punasan ang mga luha niya. Bakit ka umiiyak? Nakangiti kong tanong sa kanya. Hindi ko kasi alam kung bakit siya umiiyak, samantalang ako, heto at masaya. Masaya ako dahil sa wakas nahuli na sina Tita Leti at ang asawa nito na kasabot niya sa planong pagsira ng pamilya ko at sa akin. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan sa mga ginawa niyang kasalanan. Kailangan niyang pagbayaran ng kademonyohang pinagagawa niya. Ang anak natin! Natigilan ako habang hinihintay ang mga susunod pang sasabihin ni Brian. Wala na si Selena. Tila isa iyong matulis na bagay na unti-unting bumabaon sa dibdib ko. Napahawak ako sa kanang bahagi ng dibdib ko kung saan ramdam na ramdam ko ang sariwang sakit. Napaatras ako ng bahagya at napailing sa narinig ko mula kay Brian. Brian, joke lang yan, hindi ba? Tell me, Brian, you are just joking, right? Lumapit ako kay Brian para sabihing bawiin niya ang sinabi niya dahil hindi ako naniniwala. Brian, ano ba? Sabing bawiin mo yung sinabi mo. Diba Brian, nandito yung anak ko. Tinatawag niya pa lang ako kanina. Dinig na dinig ko yung boses niya, Brian. Sobrang linaw nun sa pandinig ko. Tsaka, yung mga ngiti niya. Brian, ano ba? Paulit-ulit kong pinagpapalo si Brian sa dibdib niya. Ngunit bawat palo ko, sinasalo niya lang. Hindi siya nagsasalita. Patuloy lamang ang pag-agos ng mga luha niya. Maricar! Malakas na tawag sa akin ni Brian, ngunit hindi ko siya nilingon. Dire-diretso kong nilisan ang gusali pababa sa unang palapag. Nang tuluyan na ako makababa at makalabas sa building, ay patakbo kong tinungo ang sasakyan ni Brian na nakaparada hindi kalayuan sa lumang gusali. Oh damn! Malakas kong mura nang bigla akong matalisod ng batong nakausti sa daan. Maricar! Huli na dahil naabutan na ako ni Brian. Pagod na ako. Hindi ko na kaya itong nararamdaman ko ngayon. Ang sakit-sakit. Parang gusto ko na lamang ding mawala. Brian,
ang anak natin. Mahina akong iyak sa dibdib ni Brian. Narito kami ngayon sa masukal na damuhan. Hindi siya umimik, bagkos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Patapusin mo muna kasi ako. Napatigil ako sa sinabi niya. What do you mean? Umiiyak ko pa rin tanong sa kanya. Wala na si Selena sa Pilipinas. Pinadala ko na siya sa States kasamang parents mo para sa mas epektibong pagpapagaling niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ibig bang sabihin, totoong buhay sila? Totoong nandito sila kanina? Totoong nakita ko sila? You mean, buhay talaga ang parents ko? Paglilinaw ko. Ngumiti si Brian at tatlong beses tumango. Really? How come? Paano nangyari? Hindi ko makapaniwalang tanong. Lalong bumuhos ang pag-iyak ko. Ngunit hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na tuwa. Marahil dala lang ng labis na pagkasabi ko sa kanila ang mga imahe nilang nakita ko kanina. Napahawak din ako sa ulo ko dahil medyo nahihilo pa rin ako sa ginawa ni Tita Leti kanina. It's a long story, Maricar. Gumagabi na at kailangan na tayo sa presinto. After we settle everything, we are flying to States for Selena and for you to meet your parents again. Habang sinasabi ni Brian ang mga katagang yun, tila ang gwapo-gwapo niya sa paningin ko. Pero natigilan ako nang maalala ko kung paano niya ako tinakot kani-kanina lang. Aray! Para sa naman yun? Inis at gulat na gulat niyang tanong matapos ko siyang sampalin ng malakas sa magkabilang pisngi niya. Nagtanong ka pa talaga eh, no? Alam mo bang muntik ko ng talunin yung gusali kanina dahil sa sobrang takot ko? Bakit mo naman kasi ako tinakot ng ganun? Inis kong sigaw sa kanya. Hindi mo man lang kasi ako pinatapos. Natatawa niyang sabi habang napapakamot sa batok niya. He, wag mo akong kausapin. May paiyak-iyak ka pa nga. Inis ko pa rin sabi sa kanya bago ko sinubukang tumayo. Brian! Pagalit kong sigaw sa pangalan niya nang higitin niya ang bewang ko. Pabagsak tuloy akong napaupo sa lap niya. I love you. Matamis niyang sinabi bago ako hinilikan sa labi ko na nagpatameme sa akin. It was a sweet and passionate kiss. Dahil sa pagkagulat kaya nanatiling dilat na dilat ang mata ko habang hinahayaan lamang si Brian sa panghalik niya. Tumagal lang ang halik na iyon ng ilang segundo. Kaagad niya itong pinutol at inalalayan ako makatayo sa damuhan. Naghiwalay lang tayo ng 6 taon, nakalimutan mo na kaagad yung mga tinuro ko sa iyo kung paano tumugon sa halik ng isang gwapong Brian Miguel Bojares. Natatawa niyang sabi na nagpainit ng pisngi ko. Medyo dumidilim na ang paligid, ngunit nagiinit pa rin ang pisngi ko dahil sa sinabi ni Brian. Ang kapal ha? Taas kilay kong sabi bago ko siya inunahan sa paglalakad. Nakakainis? Huwag ka nang masyadong masungit dyan, Mrs. Bojares. Gustuhin ko mang tumigil sa paglalakad dahil sa pagtawag niya ng Mrs. Bojares sa akin, hindi ko na lamang ginawa. Baka mamaya isipin pa ni Brian na feel ko naman ang sinabi niya. Well, hindi kaya. Slight lang. I love you! Muli niyang sabi, sabay nakaw ng halik sa pisngi ko. Napailing na lamang ako. Wala pa rin pagbabago. Naiiling kong bulong sa sarili. Wala man lang bang I love you to John? Pangungulit niya. Naglalakad pa rin kami ngayon patungong kotse niya. Kung bakit kasi ang layo ng pinagparadahan niya. Saka na yung kaharutan mo, Brian. Selena needs us. Sabi ko na nagpasimangot sa kanya. Sabi mo yan ha? Pagaling ng anak natin, okay lang na harutin kita ng harutin? Alam mo, para kang bata, Brian. Natatawa kong sabi sa kanya. Who says that I'm like a kid, ha? Huh? Pinalalim niya ang boses niya. Tawa tuloy ako ng tawa. Nang makarating kami ng sasakyan ni Brian, kagad kami nagtungo ng presinto para mag-file ng case laban kina Tita Leti at sa asawa nito. Maricar, please, huwag mo namang ipakulong si Mommy. I need her. Pagmamakaawa ni Arabel sa akin. Gustuhin ko mang iurong ang kaso ay hindi ko ginawa. Ayokong hayaan lang si Tita Leti sa mga pagkakasala niya. It's unfair, lalo na't ilang taon akong nawalay sa parents ko dahil sa kagagawan niya. I wanted to, Arabel, but I'm sorry, hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo.
Gusto kong matuto si tita sa mga pagkakamali niya. Pagmamatigas ko kay Arabel. Kita ko sa mga mata ni Arabel na naiintindihan niya ako. Ngunit ganun pa man naaawa ko kay Arabel dahil mag-isa na lamang siya sa buhay. She is only 20 at naniniwala akong mabuting tao pa rin si Arabel sa kabila ng mga ginagawa niya rin sa akin. I'm sorry, Maricar. I'm sorry for all the troubles and pain that I've caused you. She seriously said. I smiled at her. Kinuha ko ang kamay niya at marahang pinisil iyon. It's okay. Alam ko namang nadadala ka lang dahil sa mom mo. You're already forgiven. Nakangiti kong sabi. Mabilis niyang tumango at niyakap ako. Thank you, Kaz. Napakabuti mo talaga kahit kailan. Thank you. Umiiyak niyang sabi. Napangiti na lamang ako at niyakap din siya pabalik. Nang maghiwalay kami sa pagyayakapan, tumayo na rin ako para magpaalam. Mauna na ako sa iyo. Nakangiti kong paalam sa kanya. Sige, take care and be happy. Naluluha niyang sabi. I feel it that she is happy for me. Thank you for the help, attorney. Nakangiti ako nakipagkamay ka attorney Galvez, my attorney. It's my pleasure to help you. She smiled. Paglabas ko ng presinto, sinalubong kaagad ako ni Brian. Hindi na siya sumama sa akin sa loob dahil may inasikaso siya. Is everything fine? He asked. Tumango ako sa kanya. Let's go? Let's go. Habang naglalakad kami patungong kotse niya, nang magkahawa kamay ay biglang humapyos ang malamig na simoy ng hangin. Napakasarap noon sa pakiramdam, lalo na't gabi na. Kasabay ng hangin ay ang paggaan ng pakiramdam ko. Para akong nakalaya sa matagal na pagkakakulong. Tila ngayon ko lamang muling naranasan ng ganitong pakiramdam. Didiretso na tayo ng airport. My private chopper is waiting there for us. Seryoso niyang sabi habang nagmamaneho ng sasakyan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Magkahalong excitement at pagkatakot ang nararamdaman ko. Excited ako dahil pagkatapos ng halos 15 taon, muli ko makikita ang parents ko na akala ko'y matagal nang nawala. Natatakot din ako para sa anak ko. Akala ko ba sa airport tayo? Naguguluhan kong tanong kay Brian dahil kanina pa kaming nasa biyahe, ngunit ibang daan naman ang tinatahak namin. Shortcut! Cool niyang tugon. Napatango na lamang ako. Ilang sandali pa, inihinto niyang sasakyan sa isang bukod-tanging malaking bahay sa La Fresca Village. Shortcut to? Eh bakit nasa village tayo? Naguguluhan kong tanong. Hindi ako sinagot ni Brian. Bagkos, kagad siyang bumaba ng driver's seat. Nagtungo siya sa passenger seat na side, pagkatapos ay pinagbuksan ako ng pintuan. Shall we? Kinuha niya ang kamay ko para alalayan ako makababa. Nagtataka man, iniabot ko sa kanya ang kamay ko. Nang makababa na ako ng kotse, naglakad kami papasok ng malaking bahay. Napatigil ako sa nakaukit na mga kataga sa gate. It says, "Welcome to Dr. Chavez Mansion." "Good evening, Mr. Bohares." Magalang at nakangiting bati ng guard ng mansyon kay Brian. "Good evening." "Brian, anong ginagawa natin dito?" Mahigpit akong nakahawak sa braso ni Brian habang naglalakad kami papasok sa mansyon. "Basta!" Napairap na lamang ako sa sagot niya. Napakamalihim niya na ata ngayon. "Brian?" Napabitaw ako sa pagkakahawak ko na mahigpit sa braso niya dahil sa babaeng masayang bumati kay Brian. Saglit akong napatulala habang hindi inaalis ang paningin sa kanya. Naramdaman ko na lamang na nagsisibagsakan na ang mga luha ko. Sobrang bilis din ang tibok ng puso ko. "Maricar? Anak?" Kagaya ko, nangingilid na mga luha niya. "Mama!" Mabilis niyang tinawid ang pagitan namin at binigyan ako na mahigpit na yakap. "Grabe! Ang laki-laki mo na! Ang ganda-ganda mo, anak ko!" Umiiyak na sabi ni Mama. Habang natataranta siyang sinusuri ang mukha ko, pati ang buong katawan ko. "Sorry na kung hindi ni Mama nabantayan ang paglaki mo. Sorry!" Paulit-ulit niyang sabi habang panay pa rin ang iyak. Umiling ako kay Mama. "Wala po kayong kasalanan," ani ko. Tumagal ang yakapan namin ng ilang minuto bago ko inaya ni Mama na makapasok sa loob.
Mama! Natigilan ako nang marinig ko ang boses ng anak ko. Namiss ko ang boses ng anak ko na ganun kasigla. Lalong bumuhos ang iyak ko na makita kong nakatayo na ang anak ko. Bumalik na ang lakas niya. Baby! Sinalubong ko ng yakap at halik ang anak ko. Ganoon din ang ginawa niya sa akin. Mama, namiss ko po kayo. Nakangiti niyang sabi. Nanginginig man ang mga kamay ko, pinilit kong suriin ang mukha at buong katawan ng anak ko. Okay ka na ba, baby ko? Magaling ka na? Natataranta kong tanong sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Napatingin ako sa itaas. Thank you God, salamat at pinagaling ninyo ang anak ko. Naiiyak kong sabi habang nakatingin pa rin sa itaas. She is not suffering any blood disease. Serena was all fine. Dr. Ramirez faked her medical test result. Ang totoong sakit ng bata nung inadmit siya ng ospital, side effect lamang ng gamot na iniinom niya laban sa allergy niya. May tinuturok rin siya sa bata na dahilan ng panghihina nito araw-araw. Gahaman sa pera si Dr. Ramirez. That is why I already fired him. Tinanggalan ko rin siya ng lisensya sa pagiging doktor dahil sa panloloko niya. Mahabang litanya ni Papa? Hindi umiyak si Papa, ngunit ganun pa man, ramdam ko ang labis na pangungulila niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Paanong nagawa ng hayop na yun ang pagpapahirap sa anak ko? How dare him? Damn him! It's been a long time, anak. Biglang lumapit si Papa sa akin at niyakap ako ng mahigpit. We are so proud of you for raising your daughter well. Nakangiting pahayag ni Papa bago ako muling niyakap ng mahigpit. Group hug! Biglang sigaw ni Selena. Dali-dali namang lumapit sa amin si Mama at Papa. Dada, join us! Nilapitan na Selena ang dada niya at hinila palapit sa amin. Group hug! Magkakasabay naming sigaw. Grabe, after all those years, I never imagined na mararanasan ko pa to. Yung pagkakaroon ng kompleto at buong pamilya. Dati, kontento na ako na kaming dalawa lamang ni Selena. Pasali! Bigla kaming natigilan sa pagsasaya nang marinig namin ang boses ni Lina. Nakatayo siya sa may pintuan at may benda pang balikat niya na tinamaan ng baril kahapon. Bakit lumabas ka kagad ng kwarto mo? Hindi pa magaling ang sugat mo, iha. Dali-daling lumapit si Mama kay Lina para alalayan ito. Nakakadala po kasi ang happiness nyo. Ate, masaya po ako para sa inyo. Naluluhang-a ni Lina. Nilapitan ko siya at niyakap. Salamat sa lahat. Sorry din sa nangyari sa'yo. Si Ate Maricar talaga, wala yun. Nakangiti niyang sabi. Group hug! Dahan-dahan lang at injured si Lina. Natatawa kong sabi bago kami muling nag-group hug. Ano naman kaya ang iniisip ng mahal ko? Napalingon ako sa pinanggalingan ng baritonong boses mula sa likuran ko. Pagkatapos ng tagpo kanina, naisipan kong dumito na lang muna sa terrace para mag-isip. Kakatulog lamang din na si Lina, kaya mag-isa ako nagtungo rito. Hindi ko naman akalain na susundan ako ni Brian. Ang daming gumugulo sa isipan ko. Ang dami kong gustong itanong sa mga magulang ko. Kung paano sila nakarating at kung bakit ngayon lang sila nagpakita sa akin at kung bakit kilala sila ni Brian. Pero wala akong lakas ng loob para itanong iyon sa kanila. Hindi ko alam. Huminga ako ng malalim habang tinugon ang tanong niya. Wala naman, masaya lang ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Yumakap siya mula sa likuran ko. Pagkatapos, sininghot-singhot niya ang buhok ko. You still smell so sweet, darling. Sexy niyang sabi. Natawa ko sa sinabi niyang iyon. Kahit kailan talaga, napakabulero mo, no? Naniningkit ang mga matang sabi ko. Narinig kong tumawa siya dahil sa sinabi ko. Alam kong marami kang katanungan, Maricar. Unti-unting nawala ang ngiti ko dahil sa sinabi ni Brian. Oo, tama siya. Ang dami kong tanong. Ngunit hindi ko alam kung paano yun sisimulang itanong sa mga magulang ko. It wasn't important at all. Ang mahalaga, buhay sila at magkakasama na kaming muli. Madamdamin kong sabi. Hindi umimik si Brian sa sinabi ko. Sa halip, dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakapulupot ng dalawang braso niya sa bewang ko. Humarap siya sa akin at tinawakan ako sa kamay.
Come on, they're waiting for you. Kaagad bumilis ang tibok ng puso ko. Kinakabahan man, iniabot ko kay Brian ang kamay ko at magkahawak kamay naming tinungo ang sala kung saan naghihintay si Mama at Papa. Maiwan ko na muna ho kayo. Gumagabi na rin kasi. Babalik na lang po ako bukas. Magalang na paalam ni Brian kila Mama at Papa. Mag-iingat ka, iho, sabi ni Mama. Ngiti lamang ang tinugon ni Papa kay Brian. Take care, tipid kong sabi sa kanya. I will, masayang tugon ni Brian bago ako hinalikan sa noo. Nang makaalis si Brian, kaming tatlo na lamang ang narito sa sala. Maricar, anak, nangungusap amang matang tawag sa akin ni Mama. Ibinaling ko sa kanya ang atensyon ko. Alam kong marami kang tanong, kaya narito kami ng Papa mo para ipaliwanag sa iyong lahat, dagdag niya. Tumango lamang ako kay Mama para hayaan siyang ituloy ang paliwanag na nais niya. 15 years ago, after the accident, biglang nanginig ang boses ni Mama. Dali-daling kinuha ni Papa ang kamay ni Mama at marahang pinisil iyon. Nagising kami ng Papa mo na walang maalala. Kilala namin ang isa't isa, subalit ikaw, hindi ka namin maalala. Wala ka sa alaala namin. Isa-isang pumatak ang mga luha sa mata ni Mama. Tila napakasakit ang tagpong iyon para sa kanya, kahit sino naman siguro. Namalayan ko na lamang ang sarili ko na umiiyak na rin pala. Isang magaling na doktor ang nag-alaga sa amin ng mahigit isang taon. Tumango-tango si Mama. Oo, mahigit isang taon bago kami nagising mula sa pagka-comatose. Bigla ko na ikuyom ang kamao ko dahil doon. Kasalanan yung lahat ng demonyo kong tita. Dr. Khalil Cervantes Sr., great doctor with a big heart. He owns the Miracle Hospital, ang ospital na pinamamahalaan namin ngayon ng Papa mo. Nagulat ako sa sinabi ni Mama. Pinamamahalaan? Pagtataka ko. As far as I remember, Mama and Papa is a businessman and woman, not a doctor. Pinag-aral niya kami ng medisina nang tuluyan na kami makarecover. Sinama niya kami sa Canada para doon mag-aral ng medisina. That time, ang buong akala namin ng Papa mo, magkasintahan lang kami. Ni hindi namin maalala na kasal na pala kami at meron ng anak. Nang makapagtapos kami ng Papa mo, bumalik kami ng Pilipinas para magtrabaho sa ospital ni Dr. Cervantes. 3 taon pa lang kami nagtatrabaho nang mamatay si Dr. Cervantes. Wala kaming kaalam-alam ng Papa mo na nakapangalan na pala sa amin ang ospital na pag-aari niya. Ang sabi niya, parang tunay niya na kaming mga anak at kasabay ng pagkawala niya ay ang tuluyang pagbalik ng aming mga alaala. 9 years, anak. 9 years ka naming nakalimutan ng Papa mo. I'm sorry. Sorry, anak. Nagulat ako nang biglang lumuhod si Mama sa harapan ko. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin niya ang kamay ko. Lalong bumuhos ang mga luha sa mata ko. Hindi naman nila kasalanan kung nakalimutan nila ako. Hindi nila kasalanan yun. Kagaya ko, biktima lamang din sila. Mabilis akong tumayo para alalayang makatayo si Mama. Ma, wala naman po kayong kasalanan eh. Huwag kayong mag-sorry sa akin dahil biktima tayong lahat dito. Napatangot-tango si Mama at niyakap ako na mahigpit. Thank you, anak. Wala ka pa rin pinagbago. Napakabuti mo pa rin. Nakiyakap na rin si Papa sa amin. Matapos naming magyakapan at bumitaw sa isa't isa, ay bigla ko na alalang itanong sa kanila. How about Brian? Paano niya kayo nakilala? Naguguluhan kong tanong. Personal doctor ako ni Chairman Alfredo. Si Papa ang sumagot nun. Napatungo ako. Since when? 6 years ago. Iyan yung time na nasa probinsya ako. Inanap niyo po ba ako matapos niyo ako maalala? Nagkatinginan si Mama at Papa bago maling tumingin sa akin. Of course, pati ang Tita Leti mo pinahanap namin. Ngunit hindi palagi nagkakatugma ang oras namin kaya hindi ko pa siya nakakausap. Kailan niyo nalaman ang tungkol sa kasamaan ni Tita? Anong kasamaan? Naguguluhang tanong ni Mama. Wala kayong alam? Magkasabay na umiling si Mama at Papa. Marahil hindi rin alam ni Tita na buhay pa ang Mama at Papa ko. She is the reason behind. Siya ang may pakana kung bakit tayo na-aksidente 15 years ago. She ruined us. At yun ay dahil sa inggit at galit niya sa iyo, Ma. What the hell?
Halos mapatayo si Mama sa sobrang galit at pagkagulat. She is already in jail, ani ko na ikinagulat ni Mama. What? How? Let's not talk about her anymore, Ma. Papa, ang mahalaga ngayon magkakasama na muli tayo. Buo na ulit tayo. Tumayo ako at niyakap silang pareho. Kinaumagahan, maaga kaming nagtungo ng presinto. Kagaya ko, galit na galit si Mama at Papa kay Tita Leti dahil sa ginawa niya. Nagulat ka ba? Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Tita Leti. Tulala lamang siyang nakatingin sa kawalan. Mabulok ka sa kulungan, ate. Napakawala mong puso. Wala kang kwentang kapatid. Batid ko at ramdam ko ang galit ni Mama para kay Tita. Ngunit bale wala lamang iyon kay Tita Leti. Dahil nagwawala na si Mama, kaya inalalayan na siya ni Papa na makalabas sa visiting area. Naiwan ako kay Tita Leti. Hindi ko gustong narito kayo. Hindi ko rin kayo pinakulong dahil gusto kong maghiganti sa inyo. Ginawa ko lang to para may matutunan kayo. Na kahit kailan, hindi matutumbasan ng kahit na magkanong halaga ng perang kabutihan ng isang tao. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng kumpleto at masayang pamilya. Alam kong alam nyo, dahil narito kayo ngayon, malayo kay Arabel at mag-isa. Matapos kong sabihin yon kay Tita Leti, tumayo na ako para talikuran siya. Ngunit bago iyon, nakita ko ang sunod-sunod na pagdalin ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Wala pa rin siyang imik, nanatili pa rin siyang nakatingin sa kawalan pag alis ko. Good morning, Dada! Mabilis na tinungo ni Selena ang kinaroroonan ng Dada Brian niya. Natawa na lamang ako sa ginawa niyang pagkalas sa pagkakahawa ko para mapuntahan ang dada niya. Good morning, princess! Masiglang bati sa kanya ni Brian pabalik. Nakangiti niyang kinarga sa Selena at hinalikan sa pisngi nito. Ang saya-saya nilang panoorin na nagkukulitan. Tila isang napakagandang tanawin ang natatanaw ko ngayon. At naghahatid ang tanawing tinatanaw ko ngayon nang hindi maipaliwanag na kasiyahan sa aking puso. So, you're a mama now, ha? Take note, napakaganda at napakabait pang bata ng anak mo. Manang-mana siya sa'yo. Nakangiting komento ni Mama habang pinamagmamasdan si Selena at Brian na nagkukulitan. Good morning, Ma. Hinalikan ko si Mama sa pisngi. Pagkatapos, binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Hi! Ang anak ko talaga! Napaka-sweet pa rin hanggang ngayon! Nangingiting wika ni Mama. Tinawanan ko na lamang si Mama. Mama, thank you! Bigla kong sinabi. Kumunot ang noo ni Mama. Thank you? Para saan? Naguguluhan niyang tanong. Bahagya akong tumawa bago siya sinagot. Thank you for bringing me to this world. Kung hindi dahil sa'yo, marahil hindi ko ito naranasang lahat. Ang pagkakaroon ng isang napakaganda at napakabuting anak, kagaya ng sinabi nyo. Sus, ikaw talaga! Bahagya pa akong pinalo ni Mama dahil sa sinabi ko. Tila isang teenager si Mama na kinikilig. I just loved and hugged her again. Tao po! Sabay kaming napalingon ni Mama sa pinanggagalingan ng boses sa labas ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko roon si Amanda, ang best friend ko. Amanda! Dali-dali ko siyang nilapitan at sinalubong ng yakap. Halika, pasok ka! Pagpapatuloy ko sa kanya sa loob. Nagtatampo ako sa'yo. Nakanguso niyang sabi nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng bahay. Ilang araw ka nang walang paramdam. Best friend ba talaga ako sa'yo? Parang bata niyang sabi. Bahagya ako natawa sa inaakto niya ngayon. Ito naman, huwag ka nang magtampo. Panunuyo ko sa kanya. Nag-cross arm siya at tila pinag-iisipan niya pa ng mabuti kung magtatampo pa ba siya o hindi na. Sige na nga. Pareho kaming natawa sa sinabi niya. Hi, Iha. Nakangiting bati sa kanya ni Mama. Biglang nanlaki ang mga mata ni Amanda at bahagya ring umawang ang bibig niya nang makita niya si Mama. Doktora Chavez? Tumango si Mama sa kanya. Bakit po kayo narito? Biglang lumapit si Mama at kinuha ang kamay ko. She is my daughter. Nakangiting sabi ni Mama. I smiled to Amanda. Oh my God! Napahawak siya sa sentido niya. Marahil dahil hindi siya makapaniwala.
Ang liit talaga ng mundo. Akalain mo nga naman, si Maricar po pala yung matagal nyo nang hinahanap na anak. God! Bigla niya kaming niyakap ni Mama. Doktora, I'm happy for you po. Masaya po ako para sa inyo ni Maricar. Dagdag niya pa. Salamat, Iha. Amanda! Buhat-buhat ni Brian sa Selena nang lumapit sila sa amin. Sila Mom and Dad? Palingaling ang tanong ni Brian kay Amanda nang hindi niya makita ang mga magulang niya. Good morning, everyone! Sabay-sabay kaming napatingin sa kakagising lamang na si Papa. Kinukusot niya pa kasi ang mata niya habang naglalakad pababa ng hagdanan. Good morning, honey! Si Mama na ngayon ay nakalapit na kay Papa at nabagyan na ito ng morning kiss. Good morning, Dr. Chavez! Masayang bati ni Amanda kay Papa. Kuya, sino siya? Kapatid ba ni Maricar? Tumingin si Amanda sa akin. Ngilitian ko lamang siya. Napag-usapan kasi namin ni Brian na sabay namin ipapakilala sa Selena sa family side niya mamayang breakfast. Kaya naman inaniyahan ni Mama at Papa ang pamilya ni Brian para dito na mag-breakfast sa bahay. Sila Mom and Dad nga pala, susunod na lang daw sila, may dinaanan lang daw. Tumango na lamang si Brian sa sinabi ni Amanda. Breakfast is ready! Masayang sabi ni Lina na may suot pang apron at may hawak rin siyang sandok. Sinong may sabi sa'yo na pwede ka nang magtrabaho, Lina? Taas kilay na tanong ko sa kanya. Ang batang ito talaga? I told her not to force herself in working, lalo na't hindi pa rin magaling ang sugat niya. Pero heto, nagtatrabaho na pala kaagad. Sorry ate, hindi naman talaga ako nagtrabaho eh. Tumingin na ako kay Lamanang Fe, di ba po manang? Talagang kinuntsaba pa niyang mayordoma dito sa bahay. Hay nako! Napapailing ko na lamang na sinabi. Kagad naman siyang nag-peace sign sa akin. Sige na, pumunta na kayo sa dining area. Hihintayin ko na lamang dito sa sala si Madam Helen at Chairman Alfredo. Sumang-ayon naman si Papa sa sinabi ni Mama, kaya nauna na kami sa dining area. Ate, ako na magpapakain kay Serena. Pagbobolontary ni Lina, ngunit tumanggi ako. Hindi na, Lina. Maupo ka na lamang dyan. Sasabay kang kumain sa amin. Seryoso at nakangiti kong sabi sa kanya. Po, pero po, family breakfast nyo. You are part of the family, Lina. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Putol ko sa pagsasalita niya. Ang bait-bait yun naman, ate. Anong year mo na nga pala? Tanong ko sa kanya. Nahihiya siyang tumingin sa mga mata ko. Freshman po sana, sagot niya. Really? Wow! Napagdesisyonan kong pag-aralin na lamang si Lina since bata pa naman siya. Kung gusto mo, sasamahan kitang mag-enroll sa pinakamalapit na university this coming second sem? Talaga po, Ate Maricar? Tumango ako sa kanya. Thank you po! Thank you so much po! You are always welcome. Besides, you are a sister to me. I'm proud of you. Dumako ang tingin ko kay Brian na nakaupo sa tabi ko. I'm falling for you harder each day. Dagdag niya pa na nagdulot ng kakaibang sensasyon sa katawan ko. Kayong dalawa ba'y nagkabalikan na? Biglang singit ni Amanda. Nagkatingin kami ni Brian at sabay na natawa sa tanong ni Amanda. Kailangan pa ba naming magkabalikan? Sa pagkakatanda ko kasi hindi naman kami nagkahiwalay. Nakangusong sabi ni Brian. Hindi ka dyan, pagtutol ko sa sinabi niya. Naroon si Amanda nung huli nating kita. Ngayon, tatanungin kita Amanda, nakipag-break ba si Maricar sa akin? Natatawang umiling si Amanda sa tanong ng kuya niya. See, hindi tayo naghiwalay. Oo na? Natatawa kong sagot. Paano ba naman kasi, pinagkaisa na naman nila ako. You're so cute, baby. What's your name? Biglang napunta ang atensyon ni Amanda kay Selena. Thank you po. My name is Selena Christine Chavez po. Magalang na sagot ni Selena sa tita Amanda niya. Oh, ang cute naman talaga ng kapatid mo, Maricar. How I wish na may kapatid din akong katulad niya. Nginitian ko na lamang si Amanda. She is really thinking na kapatid ko sa Selena. Well, just wait. At maya-maya malalaman mo rin na pamangkin mo siya. Hey there, everyone! Sabay-sabay kaming napalingon
sa pagsulpot ng isang magandang babae. Kasing edad lang siya ni Mama, I guess. Mom! Biglang tumayo si Brian para salubungin ng mom niya. So, she is Brian's mom. Ngayon ko lang siya na-meet. Hi! Dom! Biglang natigilan si Amanda sa pagdating ni Dom. Nagkatinginan kami ni Brian at parehong napangiti. Thank you for coming, Dom. Ani ko. Maupo ka na. Diyan ka na lang sa tabi ni Amanda. Seryoso kong sabi. Hindi ako ngumiti o tumawa man lang dahil baka isipin pa ni Amanda na sineset up ko siya. Kahit ganun naman talaga ang ginagawa ko. Sinunod naman ni Dom ang sinabi ko. Umupo siya sa tabi ni Amanda. Ngunit bahagyang umusog ng unti si Amanda sa tabi ni Lina. For you. Na kay Dom ang tingin naming lahat. Hinihintay din namin ang pagdagap ni Amanda sa bulaklak na inaabot sa kanya ni Dom. Para saan yan? Wala naman akong sakit. Tsaka kay Doktora o kaya kay Maricar. Mo dapat inaabot yan. Dahil sila nag-imbita sa'yo dito. May kasungitan niyang sabi. Halos mapanga kaming lahat sa sinabi ni Amanda. Amanda, iha, tanggapin mo na yan. Baka mamaya magbago pang isip niya at sa sekretary niya sa opisina ibigay yan. Biglang sabi ni Tita Helen, Mom ni Brian, kaya bahagya akong natawa. Para sa akin ba talaga to? Wala kang sakit? Biglang napuno ng tawanan ang hapagkainan sa pasigundang tanong ni Amanda kay Dom. Napailing na lamang si Dom. Para sa'yo talaga to. Talaga? E di, thank you. Nakangusong sabi niya. You're welcome. Sabay kindat naman ni Dom sa kanya. Matapos ang moment nila, nakahain na lahat ng pagkain sa lamesa. So, let's eat. Si Mama. Wait lang po, mag-pray muna po tayo bago tayo kumain. Napunta ang lahat ng atensyon nila kay Selena. Napatango-tango sila bilang pagsang-ayon sa sinabi ng anak ko. You lead the prayer, baby. Si Papa ang nagsabi noon kay Selena. Nakangiti namang tinanggap iyon ni Selena. Let's close our eyes. Sinunod namin ang sinabi niya. Sabay-sabay namin ipinikit ang mga mata namin at pinagsiklop ang mga kamay namin. Papa God, thank you for these foods and the table. Thank you for all your blessing. Salamat din po dahil kompleto na ang family ko. Salamat po sa mga ngiting meron kaming lahat dito. Sana po ay palagi niyo kaming i-bless araw-araw. At sana rin po mabusog kaming lahat sa foods na narito. Amen! You are so cute, baby girl! Anang mom ni Brian habang nakatingin kay Selena. Thank you po! Humble na sagot ng anak ko. Pagkatapos naming magdasal ay kumain na rin kami. I'm happy for you, Doktora. Nahanap mo na rin pala ang anak mo. Anang mom ni Brian. Thank you, madam. Nakangiting sagot ni Mama. I remember you, iha. Ikaw yung pumunta noon sa bahay, hindi ba? Para personal na iabot sa akin ang mga papeles na kailangan kumpirmahan. Tumango ako kay Chairman Alfredo. Yes, Dad. Ako nag-utos sa kanya para gawin yun. Nakangiting sabat naman ni Amanda. Akalain mo nga naman, no? Sadyang napakaliit talaga ng mundo. Dagdag pa nito bago maling sumubo. By the way, iho. Natigilan sa pagnguya si Brian at tumingin sa mom niya nakakatapos lamang uminom ng tubig. Ano yung importanteng sasabihin mo sa amin ng dad at ng kapatid mo? Tanong nito. Bigla akong tinubuan ng kaba sa dibdib. Kinuha ni Brian ang kamay ko at iniangat iyon habang magkahawa kami ng kamay. We are in a relationship. Nakangiting anunsyo ni Brian. I already knew that. Natatawang komento ni Amanda. Really? Wow! Congrats anak! Kailan pa? Sabi ng dad niya. Actually, matagal na. 6 years ago. Naghiwalay lang kami dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ngayong natapos ng hadlang sa amin, muli kaming magpapatuloy. Madamdaming sabi ni Brian. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala naman akong makitang pagtutol sa mata ng parents ni Brian. Maging kila mama at papa, okay naman ang relasyon namin ni Brian. Also, Selena is our daughter. Kinuha ni Brian si Selena mula sa upuan nito at pinaupo sa kandungan niya. Nabitawan ni Amanda ang hawak niyang kutsara at tinidor. Bahagya din siyang napanganga sa narinig niya. Really, kuya? That cutie angel is my niece? Oh my God!
May apo na pala tayo, sweetheart. Naluluhang sabi ng mom ni Brian. Nagyakapan silang pareho habang tila naiiyak sa nabalitaan nila. Congrats, anak! Congrats, iha! Bati nila sa amin ni Brian. Kaagad tumayo si Amanda at nilapitan sa Selena para bigyan ito ng yakap. God! I can't believe it! Pamangkin pala kita! You are so cute, baby Selena! Hinalik-halikan niya ito sa buong mukha. Tawa lang ng tawa ang anak ko habang pinanggigigilan siya ng tita Amanda niya. Hello to my nice granddaughter. Give mamita a hug. Kaagad naman siyang niyakap ni Selena. Nagulat pa si tita Helen nang halikan siya sa pisngi ng anak ko. You are so sweet also. I love you, apo. Niyakap niya rin sa Selena at hinalikan sa pisngi nito. Nang tuluyan na kaming matapos kumain, kaagad kaming dumulog lahat sa sala para doon ituloy ang usapan. Habang masayang nagkukwentuhan ng mga magulang namin, meron din kami ni Brian na sariling moment. Si Selena naman, nasa tita Amanda niya at tito Dominic. Sinong mag-aakala na hahantong din pala tayo sa ganito? Masaya, buo at nagkakaisa. Biglang kinuha ni Brian ang kamay ko at hinalik-halikan iyon. Maricar, salamat. Maraming salamat kasi sa loob ng maraming taon na lumipas, hindi mo ako pinalitan dyan sa puso mo. Kahit ng pagkakaalam mo, niloko kita at pinagbalit sa iba. Ganun naman talaga, hindi ba? Once you're in love with someone, no matter how hurt you are, still, your feelings won't change. Kagaya ko, ang buong akala ko niloko mo ko. Pinangako ko pa nga sa sarili ko na habang buhay kitang kamumuhian dahil sa ginawa mo. Pero nung makita kita, para kong yelo na unti-unting natutunaw sa tuwing nandyan ka. Mahaba kong sabi bago ko dahan-dahang hinawakan ang mukha niya. Idinikit ko sa dibdib ni Brian ang tenga ko at dinig na dinig ko ang napakalabas na pagtibok ng puso niya. Kagayang-kagaya ng pagtibok ng puso ko. I love you. Matamis kong sabi sa kanya bago ko siya dinampian ang halik sa kanyang labi. I love you more. Tugon niya na madamdamin. Ibinalik sa akin ang daming halik na ginawad ko sa kanya. Mama, Dada, what are you two doing? Bigla kami natigil ni Brian sa ginagawa nang biglang sumulpot si Selena. Napahawak tuloy ako sa labi ko. Natawa na lamang ako sa tanong ni Selena. They are making your baby brother. Natatawang sabi ni Dom na dahilan ng pagmumura ni Brian. Morales? Malakas niyang sigaw sa kaibigan niya. Nagulat na lamang ako nang biglang nawala si Dom sa harapan namin. Really, Mama? May baby brother na po ako? Tila excited namang tanong na Selena. Tito Dominic is just kidding, baby. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Tumangutango naman siya na tila naiintindihan ang sinabi ko. I want baby brother, Mama. Sabay na nanlaki ang mga mata namin ni Brian sa sinabi ni Selena. Big girl na po kasi ako, kaya gusto ko po ng baby brother para maging ate na rin ako. Ang saya po siguro nun, Mama. Diba, Dada? Naitugon ko na lamang habang nakatingin kay Brian. For you. Nagulat ako nang abutan ako ni Brian ng tatlong pirasong plastic na bulaklak. Alam kasi niya na magbuhat pa noon, allergic ako sa amoy ng kahit na anong bulaklak. Kaagad nasuklian ng ngiti ang aking pagkagulat habang kinukuha ko sa kamay ni Brian ang tatlong piraso ng mga bulaklak. Thank you. Nakangiti kong sabi nang tuluyan ko ng mahawakan ang bigay niya. Anything for you. Sweet niyang sagot na ikinakilig ko. Narito kami ngayon sa park. Hinihintay namin sina Amanda at Selena. Ang sabi kasi ni Amanda, susunod na lamang siya sa amin ni Brian dahil may pupuntahan daw kami. Isinama niya na si Selena. Dahil magbuhat nung pinakilala namin ni Brian sa Selena sa kanila, halos hindi na siya pakawala ni Amanda. She really loves her niece that much, to the point na minsan halos nakikitulog pa siya sa bahay para lang makasama sa Selena. San ba talaga tayo pupunta, Brian? Nakanguso kong tanong sa kanya. Halos kalahating oras na kasi kami dito sa park, kakahintay kay Amanda, subalit heto at wala pa rin. Basta! Seryosong tugon niya. Napasimangot na lamang uli ako. Ang totoo kasi, nababagot na ako dito dahil wala si Selena na mangungulit sa akin. Stop pouting!
Seryosong sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Hala? Bakit? Pagtataka ko. Napabuga na lamang ako ng hangin. Ito talagang si Brian, ang hirap din intindihin minsan. Minsan kasi sweet siya, tapos minsan naman bossy. Sino ba yung katext mo? Bahagya akong sumilip sa phone niya para tingnan kung sinong kausap niya. Dahil kanina pa kunot na kunot ang noo niya habang nakatingin dito. Subalit kaagad niya itong nilayo sa akin na tila ba may tinatago siya. It was nothing. Malamig niyang sagot bago tumayo mula sa damuhang kinauupuan naming dalawa at tuluyang lumayo sa akin. Ang problema nun? Naitanong ko na lamang sa aking sarili. Dahil busy naman si Brian at talagang nababagot na ako dito, kaya magkukwento na lamang ako ng mga nangyari sa buhay ko sa nakalipas na dalawang buwan. It's December 15 today, which happened to be my 23rd birthday. Wala namang ganap ngayon dahil nasa ibang bansa si na mama at papa para umattend ng seminar. Last week pa sila umalis at sa susunod pang linggo ang balik nila. Sa nakalipas na dalawang buwan, ang daming nagbago. Naging kumpleto na ulit ang pamilya ko at masaya akong kasamang naninirahan sila mama, papa at ang anak kong si Selena. Samantalang si Brian naman, araw-araw ang pagbisita sa amin ni Selena. At sa araw ng Sabado at Linggo naman, lumalabas kaming tatlo. Minsan, kaming buong pamilya sa side ni Brian at sa side ko. Sa loob ng dalawang buwan, masasabi kong ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo dahil sa daming blessings na tanggap ko sa kabila ng mga paghihirap na pinagdaanan ko sa mga nagdaang taon. God is really good. Si Tita Leti naman, nananatili sa kulungan at ang asawa naman nito, pinadeport sa Pilipinas. Tinanggalan nito ng karapatan para hindi na muling makapasok na ng bansa. Samantalang si Arabel naman, ipinagpatuloy ang pag-aaral niya. Nasa Russia siya ngayon para doon ayusin at simulang muli ang buhay niya. I told her to stay with us, kasama si mama at papa, pero masugid ang pagtanggi niya. Gusto niya raw maging independent kagaya ko. Gusto niyang mamuhay mag-isa na walang inaasahang iba kundi ang sarili lamang niya. Since it was her decision, kaya wala na akong nagawa kundi ang maging masaya na lamang para sa kanya at ibigay ang aking suporta. Si Amanda naman, pinagpatuloy ang pag-manage na ng Heaven Island sa Palawan sa tulong ni Dom. Pero ang dalawa, wala pa ring label. Parang ikaw na nakikinig at ang crush mo. Kung saan kasi umamin na si Dom at gusto niya rin itong si Amanda, doon naman biglang nag-alinlangan si Amanda para sa nararamdaman niya kay Dom. Ewan, medyo complicated yung sitwasyon nila. Kami ni Brian, ayos lang kami. Okay naman, cool ang relationship na meron kami. Brian is still working as an engineer in local and even abroad. Nagtataka nga ako kung paano niya na ma-manage ng maayos ang pagiging engineer at standing CEO niya ng Heaven Corporation. Iniisip ko pa lang kasi yung mga obligasyon niya, nahihilo na ako. How much pa kaya yung ginagawa mo na mismo, no? Ngunit sa kabila ng lahat, still, he manages time excellently. Talagang napakahusay niya magmula pa noon hanggang ngayon, and I am so much proud of him. Samantala, naraman ko rin kay Brian ang tungkol sa pagkawala ni Selena noong nasa ospital sila. Ang totoo pala talaga, hindi naman nakuha ni Tita Leti ang anak namin. Hindi niya lang masabi dahil may plano siyang gagawin para mahuli si Tita at ang asawa niya. Ang totoo niyan, na mga oras na nag-iiyak ako dahil sa pagkawala ni Selena, kasama na pala siya ni na mama at papa. Sabi ni Brian, dahil sa ginawa niyang pag-urong sa kasal nila ni Arabel, may nakahanda ng plano ng Tita Leti para sirain kami. Kaya bago pa niya magawa yun, inunahan na sila ni Brian. Binayadan niya ng triple ang mga tauhan na inutusan nilang kumuha kay Selena. Kaya naman pala parang wala lang sa kanya ang pagkawala ng anak namin dahil ligtas ito. Nakakainis yung part na yun. Dahil hindi ko talaga alam ang gagawin ng mga oras na yun. Pero sa huli, tagumpay naman ang lahat ng ginawa ni Brian dahil nahuli si Tita Leti at ang asawa niya. Let's go? Napaangat ako ng tingin na makita ko ang nakalahad na kamay ni Brian. Inabot ko ang kamay niya at inalalayan niya ako makatayo sa damuhan. Sina Amanda? Pagtatanong ko. They are not coming. Nasa bahay na raw sila. Sagot niya.
Napatango na lamang ako. Okay ka na ba? Paninigurado ko sa kanya. Mukha kasing frustrated siya kanina. Yeah, I'm fine. Nakangiti niyang sabi. Hinigpitan niya rin ang pagkakahawak sa kamay ko. Kaya napakiti na lamang ako habang naglalakad kami papuntang sasakyan niya. I'm sorry about earlier. Seryoso niyang sabi habang nakatuon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. It's okay. Nakangiti kong tugon sa kanya. Kinuha niya ang kamay ko at marahang hinalikan yun. I love you. Bulong niya pa sa kabila ng paghahalik niya sa kamay ko. I love you too. I replied and gave him my sweetest smile. Pinarada ni Brian ang sasakyan niya sa harap ng isang malaking bahay. Pagkaparada niya, pinagbuksan niya ako ng pintuan at inalalayang makababa ng sasakyan. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya. Mukhang wala pa naman kasing nakatira sa village na to. Bukod kasi sa ongoing pang construction ng mga bahay dito, magkakalayo rin ang agwat ng bawat bahay. Tanging ang malaking bahay lamang na ito na pinaghalong kulay itim at puti ang tema ng bahay. Napakaganda nitong tingnan. Bigla ako tuloy na alala ang dream house ko nung high school pa lamang ako. Nagtataka lang ako kung bakit kami narito at kung kanino ang bahay na ito. Marahil kilala ni Brian ang may-ari. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumuhod si Brian sa harapan ko. Dito mismo sa tapat ng bahay. Brian? Tanging naiusal ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Kaya nanatili akong tulala at titig na titig sa kanya. Maricar Luna Chavez, again, will you marry me? Nakikiusap ang tono ng boses niya, maging ang mga mata niya na muli niyang tinanong ang akin, ang tanong na hindi ko inaasahan. Tinatanong pa ba yan? Natatawa kong tanong sa kanya pabalik habang pinipigilan ko ang pagpatak ng aking mga luha. Hindi ko ito inaasahan ngayon. Lalo na, mismong birthday ko pa talaga niya naisipang mag-propose. Of course, Brian. I will marry you. Brian Miguel Bojares. Masayang-masaya kong sabi na labis na ikinatuwa niya. Ngunit imbes na singsing ang binigay niya sa akin, nagulat ako dahil isang susi ang nilagay niya sa palad ko. Yes! Malakas niyang sigaw habang nagtatatalon sa labis na tuwa. Napahiyaw na lamang ako nang bigla niya akong buhatin at iikot ang tatlong beses. Nang maibaba niya ako, kagad niya akong siniil ng madamdaming halik. I love you. He then whispered as he kissed me on my forehead. Nginitian ko lamang siya sa ginawa niya. Ano to? Tanong ko sa kanya na ang tinutukoy ko ay ang susing ibinigay niya. Pero sa halip na sagutin niya ako, hinawakan niya ang kamay ko at iginiya papasok ng gate ng malaking bahay. Anong ginagawa natin dito? Kunot nung akong tanong sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya sa akin. Tinuro niya rin sa akin ang saradura ng pintuan. Open it! Nakangiting sabi niya. Biglang kumalabog ang puso ko dahil sa mga emosyong bigla kong naramdaman. Nanginginig ang mga kamay ko nang susian ko ang main door ng bahay. Nang mabuksan iyon gamit ang susing bigay ni Brian, dahan-dahan ko itong tinulak para tuluyang mabuksan. Surprise! Happy birthday, Mama! Happy birthday, anak! Happy birthday, best friend! Happy birthday, cuz! Happy birthday, ate! Halos mawalan ako ng lakas dahil sa sorpresang sumalubong sa akin sa loob. Mabuti na lamang at kagad akong naalalayan ni Brian. I thought they are not aware that it's my day today. Ang akala ko, nasa ibang bansa pa rin sila mama at papa. Ganoon din si Arabel. But look, they are all here. Mabilis ang naging pagbagsak ng mga luha ko mula sa aking mga mata dahil sa labis sa tuwa at dahil hindi ko inaasahan ang kaganapang ito. Happy birthday to the most amazing woman in my life. I love you today, tomorrow, forever. Brian greeted me and it makes me cry harder. I love you always and forever din po, Mama. Happy birthday again! Dahil sa labis sa tuwa, kaya hindi ko nagawang sagutin ang anak ko. Niyakap ko na lamang siya ng sobrang higpit. Nakatayo ako ngayon malapit sa altar, habang excited at kabadong naghihintay sa babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit tila kinakabahan ako ngayon.
Kayong dapat labis at wala mga dapat maramdaman ko. Because it's our day. Nang tuluyan ang bumukas ang pintuan ng simbahan, lalo lang ko hindi mapakali. Pakiramdam ko, anumang oras ngayon ay hihimatay na ako. Lalo na, nang makumpirma kong wala si Maricar. Walang Maricar ang naghihintay ngayon sa labas ng pintuan ng simbahan para maglakad palapit sa akin. Dahil dun, kaya isa-isang dumapo sa akin ang naguguluhang mga titig ng aming mga panauhin. Para bang hinahanap nila sa akin si Maricar, ang bride ko. Tumingin ako sa kapatid ko. Amanda was Maricar's maid of honor. So maybe alam niya kung nasaan si Maricar at kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya. May 2 minuto na lamang kami natitira at magsisimula na dapat ang misa para sa kasal namin. Tuluyan ako na dismaya matapos akong sagutin na nag-aalala ang mga tingin ng kapatid ko. Ibig sabihin, hindi niya rin alam. Wala siyang alam kung saan nagpunta si Maricar. Pero bakit? Did she change her mind? Ayaw niya na ba akong pakasalan? Why? What's wrong? A lot of questions running from my mind now. Ngunit alam kong walang ibang makakasagot ng mga tanong ko, kundi si Maricar lang. Where is the bride? Baka nag-run away na. I heard she's still 23, so maybe she's not yet ready to settle. Hindi, may anak na kaya sila. Ang ganda-ganda nga ng anak nila. Bagay na bagay sila, ang ganda ng pamilya nila. So, where is she? Oh my God, hindi kaya may nangyaring masama? Huwag naman sana. Napaiwas ang tingin ng mga babae matapos ko silang tingnan ng masama. Hindi pa rin ako mapakali. Gustong gusto ko nang lisanin ngayon ang simbahan para hanapin siya. Ngunit tila nakapako ang mga paa ko sa mismong kinatatayuan ko. Hanggang sa unti-unti ko nang nararamdaman ang pamumuo ng mga luha ko. Pakiramdam ko, maiiyak na ako. Hindi ko alam, pero labis-labis na ka ba ang nararamdaman ko ngayon? Ayokong muling maulit ang nakaraan, kung saan bigla naman siyang mawawala at bigla na naman niya akong iiwan. Mabilis na lumipas ang oras, tuluyan na akong nawalan ng lakas. Wala pa rin siya, wala pa rin ang babaeng pakakasalan ko. Unti-unti na rin nagsisitadyuan ang mga tao. Dahilan ng tuluyang pagpatak ng luha ko. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko ay ang biglaang pagpatay ng mga ilaw ng simbahan. Saka ko lamang napagtanto na gabi na pala dahil madilim na ang paligid, gayon din ang loob ng simbahan. Hindi ko mawari kung nabibingi lang ba ako o nagbibingi-bingihan. Wala kasi akong marinig na ingay, gayong biglaan na naging pagpatay ng mga ilaw sa loob ng simbahan. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Si Maricar, boses niya yun. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. She's here! Dahan-dahan na siya ngayong naglalakad sa aisle. Hawak niya sa kaliwang kamay ang bouquet ng puting rosas, habang sa kanan naman ay ang microphone. She is singing for me. Ang ganda ng boses niya, ang lamig noon pakinggan. Hindi ko mapigilan ang sarili, pati ang pagdaloy ng mga luha ko. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness. Nakatingin siya sa mga mata ko. Ganon din ako sa kanya. The moment I saw her, hindi ko na inalis pa ang tingin ko sa kanya. And for your love, I give my last breath. From this moment on. Naglakad na si Dr. Chavez palapit sa kanya. Her dad. Ganon din si Dr. Chavez. Her mom. Nasa gitna siya ng parents niya. Naglalakad papalapit sa akin. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. Wala akong ibang naiisip. Ngayon, kung hindi si Maricar lang, siya lang ang nakikita ng mga mata ko ngayon at ang boses niya lamang ang naririnig ko. Kung pwede ko lamang siyang takbuhin ngayon at yakapin, ginawa ko na sana. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this. There is nothing I wouldn't give from this moment on. Tuluyan na siyang nakalapit sa akin. Finally, mahahawakan ko na siya. Ngayong nakalapit na siya sa akin,
Sigurado na ako nandito si Yad, pakakasalan niya ako. Bro, ikalma mo. Pabulong yung sabi sa akin ni Dominic. Natatawa pa ang loko. Pinagtatawa na niya ako. May nakakatawa ba? Inis kong tanong sa kanya. Napatakip siya ng bibig niya gamit ang palad niya. Tila lalo niya akong pinagtatawanan. Kaibigan ko ba talaga to? Ano bang nakakatawa? Your reaction, man. Para kang may dysmenorrhea. Natatawa pa rin siya. I glared at him. Ikakasal ka rin, Dominic. May oras ka rin sa akin. Yeah, I threatened him. Bigla naman siyang nagseryoso. Good. Ikaw na ang bahala sa anak namin, iho. Please, take care of her. Si Dr. Chavez iyon. Kahit hindi niya naman sabihin sa akin yun, talagang gagawin ko. Maricar is my life, my everything. I will take care of her. There is nothing to worry about, sir. Call me dad from now on. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti na lamang din ako at tumango. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. Lalo ko nahiyak sa huling lyrics ng kanta. I appreciate her effort and surprise. Kahit na tinakot niya ako ng sobra. Akala ko talaga iniwan niya na naman ako. I love you. Kaagad na sabi ko sa kanya habang hawak ko ang kamay niya. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko. Kaagad ko siyang niyakap at tinalikan sa labi. Thank you for the song. Lalo mo lamang ako binigyan ng rason para lalong mahulog sa'yo. Tumawa lang siya. Hindi ko na naman tuloy mapigilan ang sarili ko. I kissed her on her lips for the second time. Naghiyawan ang lahat. Ahem, hindi pa tayo nagsisimula, iho. May lakad ka ba? Dahil sa sinabi ni Father, nagtawanan silang lahat. Napakamot na lamang ako sa ulo ko. Bakit mo ba kasi ako tinakot? Pinaningkitan ko si Maricar na mga mata ko. Nag-peace sign lamang siya sa akin. Sorry. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Aba, bumabawi. Ahem. Si Father ulit yun. Lalo na namang lumakas ang tawanan sa loob ng simbahan. Natawa na lamang din kami ni Maricar bago tuloy ang magsimulang magmisa si Father. You may now kiss the bride. Pagkarinig ni Brian, mabilis niyang hinarap si Maricar. Matamis muna siyang umiti kay Maricar. Pagkatapos, siniil niya ito ng halik. Sigawan at palakpakan ang maririnig sa loob ng simbahan. I love you, Maricar. I love you too, Brian. Kapag nagmahal ka, masasaktan ka talaga. Dahil hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka nakakaramdam ng sakit. Higit sa lahat, kahit gaano tayong nasaktan, huwag nating kakalimutan na mas gagaan ang buhay kung marunong tayong magbigay ng kapatawaran sa mga taong nanakit sa atin, sa nakaraan man o sa kasalukuyan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating kabanata.